the Ultimate Husband Tagalog Version. Kabanata 0120. Paalala, ang istoryang ito ay isinalin at binigkas sa pamamagitan ng computer at hindi literal na tao. Hinihiling ang inyong pangunawa sa mga maling salin at pagbigkas. Maraming salamat po. Kabanata 1. Tatlong kababaihan ang nakaupo sa sofa, nababad at hinugasan na lamang ang kanilang mga paa. Mula sa malayo, ang tatlong mga kagandahang ito ay nagpalabas ng isang pang-akit at klase, bawat isa ay may kanilang natatanging kagandahan. Kabilang sa tatlong babaeng ito, ay ang asawa ni Darryl at ang kanyang dalawang matalik na kaibigan. Sa utos ng kanyang asawa, itinapo ni Darryl ang mga mangkok ng maruming tubig ng malaya. Hindi siya nang ahas na magbigay ng isang solong reklamo, kung sa bagay, siya ang buhay na manugang ng pamilya. Kahit na matapos ang tatlong taong kasal, wala siyang lugar sa pamilya. Ang kanyang asawa at biyenan ay maaaring pagbigyan siya para sa kaunting pagkakamali. Kahit na ang isang mat ay magkakaroon ng isang mas mataas na katayuan sa pamilya kaysa sa kanya. Si Darryl at Lily Linden ay mag-asawa sa loob ng tatlong taon, ngunit sa pangalan lamang, sapagkat hindi nila natapos ang kanilang pagsasama. Ni hindi niya naramdaman ang pagdampi ng kamay nito. Tuwing gabi ay natutulog si Darryl sa sahig dahil sa kung gaano katindi ang paghamak sa kanya ni Lily. Ang paghuhugas, pagluluto, paglilinis ng mga silid, bawat solong gawain sa sambahayan ay tungkulin ni Darryl. Minsan, aksidenteng nabasag niya ang isang mangkok habang nagluluto at kinutubo ni Lily ng kalahating oras. Mayroon ding isang gabi nang kinailangan ni Darryl na gumamit ng banyo at hindi sinasadyang ginising si Lily, at hinampas niya ito ng mariin sa mukha ng walang pag-aalanggan. Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na tinamaan si Darryl. Dahil bata pa, ang kanyang mga magulang ay hindi makatiis na ipatong sa kanya ang isang daliri. Siya ay galit, subalit kailangang panatilihin niya ang kanyang galit sa sarili. Ang nagawa lang niya ay humingi ng paumanhin kay Lily. Sa huli, pinarusahan siya kay Emil buong gabi. Tatlong taon na ngayon, at nasanay na si Darryl sa lifestyle na ito. Sino pa ang meron siya kundi ang sisihin sa sarili na naging live-in son-in-law? Mas masahol pa rin, na nanirahan araw-araw kasama si Lily sa loob ng tatlong taon, natagpuan ni Darryl ang kanyang sarili nang hindi sinasadya na mahalin siya, kahit na alam niyang kinamumuhian siya nito at itinuring siyang basurahan. Oh, si Darryl ay una ring pangalawang panganay na anak ng Darby clan, nakilala bilang ang pinakamalaking clan sa rehiyon ng Jiangnan. Tatlong taon na ang nakalilipas, gumamit siya ng 8 milyong pera sa pagbili ng 8%. Ibahagi sa isang kumpanya na tinawag na Timog Petrolyo. Sa panahong iyon, daan-daang mga kasapi ng Darby clan ang pinagalitan si Darryl. Ang ilan ay tinawag siyang baliw, ang ilan ay inakusahan pa siya ng pagkakaroon ng masamang intensyon, na kinakapos na isubo ang kapalaran ng pamilya para sa kanyang sarili. Sa huli ay sumang-ayon ang angkan na magkasabay upang tanggihan si Darryl, kasama ang kanyang mga magulang, at burahin ang mga ito mula sa mga tala ng angkan. Sa loob ng tatlong taong ito, naramdaman ni Darryl ang pagkasumpungi ng mga relasyon. Ang mga luma at mahal na kaibigan ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang maiwasan siya. Wala siyang ibang magawa kundi ang mag-resort in-law para sa kabuhayan ng kanyang kabuhayan. Hindi pa niya nabanggit ang bagay na ito sa isang solong kaluluwa, kahit na kay Lily. Mahal kong Lily, tiyak na sinanay mo ng mabuti ang asawa mo, sabi ni Jade, isa sa matalik na kaibigan ni Lily. Oh! Isang malamig na chuckle ang pinakawalan ni Lily. Pinag-uusapan mo ba si Darryl? Ang paningin lamang sa kanya ay naiinis sa akin. Ang ibang mga kababaihan ay nag-aasawa sa mayaman na mga pamilya. Samantala, swerte ko lang na mastock sa isang basura na tulad niya. Tingnan kung gaano siya kaisa. Isang tingin lang ay sapat na upang sabihin sa iyo na siya ay isang magbubukid mula sa kanayunan. Ang pagdadala sa kanya sa taunang pagtitipo ng angkan ng Linden bukas ay magiging isang kahihiyan. Hindi mapigilan ni Jade na makalusot ng tingin kay Darryl. Sa katunayan, ang lahat na mayroon siya ay mga bargained na kalakal, mukhang ganap na shabby. Tumawa si Jade. Okay, Lily, sapat tungkol sa kanya. Sa isang mas seryosong tala, narinig ko na may ilang mga issue sa iyong kumpanya nitong mga nakaraang araw. Same time na tumango si Lily. Noong nakaraang buwan, nawala sa amin ang milyon-milyong sumusubok na magsimula sa isang negosyo sa fashion. Ngayon ang kumpanya ay kulang sa pondo at nangangailangan ng 5 milyong dolyar. Kailangan naming maghanap ng isang namumuhunan sa loob ng isang linggo upang tustusan ang aming kumpanya. Panipi, mahal kong Lily, sino ang handang humimok ng 5 milyon sa isang linggo upang tustusan ka? Single ni Jade. Si Lily ay hindi tumugon, sa halip, napansin niya na si Darryl, na nakumpleto ang kanyang gawain, ay nagsisiyasat sa kanilang pag-uusap.
Binaril siya nito ng matalim na titig at malamig na sinabi, "Darryl, sinong nagsabing maaari ka rito? Mawala at maghugas ng damit. Hugasan mo rin ang aking maong. Nasa loob ng aking bagahe, shined din kay Jade." Hindi nang ahas na magreklamo si Darryl at nagpatuloy na ilagay ang kanilang mga damit sa washing machine kasama ang kanyang. Bukas ay ang kanyang muling pagsasama sa high school, at kinailangan niyang maglagay ng kaunting pagsisikap upang magmukhang kaaya-aya sa pinakamaliit. Habang siya ay payat tungkol sa muling pagsasama, ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala ng pag-buzz ng kanyang cellphone. Sinuri niya ang kanyang cellphone at nakita na nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang numero na nagtatapos sa 68. Kumunot ang kanyang mga kilay nang makita ang numero, hindi ba ito ang numero ng angka ng Darby? Naisip niya, kuryosidad na binuksan ni Darryl ang mensahe at laking gulat niya sa pagbabasa nito. "Hu, aming pangalawang batang Panginoon, mangyaring tulungan ang aming angkan, ang Darby clan ay lubhang nangangailangan ng mga pondo, at talagang kailangan namin ang iyong suporta sa pananalapi." Mapang-akit, kumunot ang noo ni Darryl at naisip ang sarili. 3 taon lamang ang nakalilipas, ako ay pinalayas ng angkan, at ngayon nawala sa aking pangalan at 20 pera sa aking bulsa, nais nila ang aking suporta sa pananalapi. Ano ang silbi ko sa kanila? Oh, muling naputol ang pag-iisip ni Darryl sa pag-buzz ng kanyang cellphone. Ito ay isa pang mensahe. Batang Panginoon, mangyaring, nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ang iyong angkan. Ang pagbabahagi na binili mo 3 taon na ang nakakaraan ay naging malaking kita. Mangyaring, mapapahamak kami nang wala ang iyong suporta. Nagulat si Darryl sa mensahe na iyon. Mabilis niyang inilabas ang kanyang Amethyst Bank na itim na card sa bilis na hindi niya alam na mayroon siya. Ang card ay nasa estado ng huwag gamitin para sa 3 mahabang taon. Ito ay isang simbolo ng katayuan para sa mayaman, para sa bawat card ay may sariling dedikadong kinatawan sa serbisyo sa customer. Dali-dali niyang nadial ang serbisyo sa customer ng bangko. Pagbati, "G. Darby. Paano ka namin matutulungan ngayon?" Sagot ng isang matamis na boses na pambabae. "Eek, bigyan mo ako ng balanse ng aking account." Panipi, "Ang aking kasiyahan, Ginoo, mangyaring maghintay ng sandali," sagot ng ginang. Sa loob ng ilang segundo, nagsalita muli ang ginang. "G. Darby, ang iyong kabuuang balanse sa account ay may malaking halaga sa itaas ng aming limitasyon sa pag-check. Kung mabait kang makarating sa aming seksyon ng VIP ng bangko na may naaangkop na pagpapatunay ng pagkakakilanlan, nalulugod kaming tulungan ka." Panipi, bago matapos ang pangungusap ng ginang, binaba na ni Darryl ang tawag. Kabuuang balanse ng account ay may isang malaking halaga. Natatawang sabi ni Darryl habang inaaliw ang iniisip. Sino ang mag-aakalang ang pamumuhunan na ito 3 taon na ang nakakalipas, na naging sanhi ng pagtapon sa kanya, ay haantong sa isang kaaya-aya ang sorpresa pagkalipas ng 3 taon. Ang idinagdag na misteryo ng hindi pag-alam ang eksaktong halaga ng malaking halaga ng pera na ito ay nagpalakas ng kanyang kaguluhan. Oh, Lily, tingnan mo si Darryl na sinusuri ang balanse ng kanyang account sa telepono, hindi mapigil na tumawa si Jade. O tumawa rin si Lily. Binibigyan ko siya ng allowance na 20 bucks sa isang araw. Ipagpalagay ko na naisave niya ang isang kabuuan sa nakalipas na 3 taon. Panipi, "Oh Lily, frituin mo lang ito na parang nagpapalaki ng aso," sabi ni Jade, na hinimok ang 3 babae na sabay na tumawa. Tumakbo si Darryl sa kanyang asawa sa tuwa at sinabi, "Ang iyong kumpanya ay kulang sa 5 milyong pera, tama? Paano ang tungkol sa paano ako makahanap ng isang paraan upang malutas ang isyong ito?" Tumawa si Jade na walang katapusan sa paningin. Sumulyap lamang siya kay Darryl at sinabing, "Darryl, maaari mo bang maunawaan ang halagang 5 milyon? Binibigyan ka ng mahal na Lily ng 200 pera araw-araw. Kung maaari ka man makaabot ng 5 milyon, marahil ay dapat na kitang simyulang tawagan kang tatay." "O talaga," sabi ni Darryl na nakangisi. "Kung sakali, mas mabuti mong isipin ang sinabi mo." Hindi na siya matiis pa ni Lily. Maaaring nawala sa isipan ni Darryl, nakatayo sa gitna nila na mukhang isang magsasaka na abala kay Lily. Walang pasensya na winagiway niya ang kamay niya. "Mawala, itigil ang pagiging mata sa paligid natin." O nag-react siya at umalis nang hindi nagsasalita pa. Hindi makatulog si Darryl ng gabing iyon dahil sa tuwa. Hindi siya nang ahas na maniwala na ang gayong mabuting balita ay lilito nang wala kahit saan. Determinado siyang magtungo sa bangko ng personal upang suriin ang balanse para sa kanyang sarili. O tinalbagan at bumaling si Darryl hanggang madaling araw bago halos makatulog. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang matamis na pagkakatulog ay dumating ang boses ng kanyang biyenan na bumubulusok mula sa sala.
Darryl, gumising ka at ipadala sa trabaho ang anak kong babae. Narinig ni Darryl ang kanyang biyenan, tinig ni Samantha, sa kanyang pagtulog. Ipinalagay niya na panaginip lamang ito at simpleng nakatalikod at ipinagpatuloy ang kanyang pagkakatulog. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng kwarto, at pumasok si Samantha na binibigyan siya ng isang walang pasensya na Ike. Bingi ka ba o pipi? Hindi mo ba ako narinig na tumatawag sa iyo upang ipadala si Lily sa trabaho? Malamig na sabi ni Samantha. Kailangang aminin ni Darryl, si Samantha ay isang kagandahan sa mga 30 taon. Inalagaan niyang mabuti ang paningin niya. Inaantok na bumangon si Darryl mula sa sahig at tinitigan si Samantha na nakatulala ang mukha. Matapos ang 3 taon ng pag-asawa, niminsan ay hindi ako nakasama ni Lily, para sa nakita niya akong kaiyahiya, at ngayon bigla na lang nais niyang ipadala ko siya sa trabaho. Napaisip si Darryl sa sarili. Tama sa pag-iisip na yun nang si Lily mismo ang pumasok sa silid, nakasuot ng damit na pangnegosyo. Pinadyakan niya ang kanyang mga paa sa pagmamadali. Bingi ka ba, maging mabilis, o ito ba ay hindi mo nais na ipadala sa akin? Payag ako, sinabi ni Darryl na tumanggaw siya ng walang tigil. Dali-dali siyang nagbihis ng damit, sumakay sa kanyang electric bike, at hinatid si Lily sa opisina nito. Si Lily ay napuno ng maalab na galit dahil sa kawalan ng pondo ng kanyang kumpanya at ang agarang pangangailangan para sa 1,000,000 puhunan na pamumuhunan. Gayunpaman, hindi siya nakahanap ng isang namumuhunan, at ngayon ang kanyang kumpanya ay nahaharap sa pagkalugi. Ang 10 ng emergency ng mga shareholder ay tinawag upang harapin ang isyung ito, at bilang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya, sapilitan ang kanyang pagdalo. Nung paglabas niya ng pintuan ng umaga ay napagtanto niya na ipahirim niya ang kotse niya kay Jade. Bilang huling paraan, wala siyang pagpipilian kundi ipadala siya sa trabaho ni Darryl o Kabanata 2, hindi ka ba makakapunta ng mas mabilis? Mababaliwala ako kung mahuhuli ako, sabi ni Lily na walang pasensya sa paningin ng mabagal na sasakyan ni Darryl. Habang iniiwan ang mga salita sa kanyang bibig, nagsimulang pagsisisihan sila ni Lily. Darryl sa pamamagitan ng kanyang manipis na manipis ay itulak ang kanyang bust-up bike sa pamamagitan ng mga limitasyon nito. Ang bilis ng bisikleta ay sobra para kay Lily, at hindi niya maiwasang hawakan ng mahigpit ang baywang ni Darryl. Ang biglaang yakap ay dahilan upang manginig ang buong katawan ni Darryl. Matapos ang 3 taon ng pagsasama, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng pisikal na pakikipag-ugnay sa bawat isa. Isang paggulong ng kilig ang bumulwak mula sa loob niya mula sa pressure ni Lily sa kanyang likuran, na hinimok siyang bilasin pa ang kanyang bisikleta. Maya-maya, nakarating ang mag-asawa sa pangunahing pasukan ng gusali ng opisina, at si Lily ay nakahinga ng maluwag sa kanilang pagdating. Nang malapit na siyang bumaba ng bisikleta, dumating ang malakas na dagandong ng isang makina. Isang Audi Q5 ang humila at pinarada ang sarili sa tabi ng bisikleta, at isang lalaki ang lumabas sa sasakyan. Inilock ni Ashton Adagio ang kanyang sasakyan at inayos ang kanyang suit. Naglakad siya papunta kay Lily at tinuro si Darryl. Mahal na Lily, sino ang lalaking ito? Siya si Darryl, malumanay na tugon ni Lily pagkababa ng bisikleta. Ang kasal na naganap sa pagitan ni na Darryl at Lily ay napailing ang buong Donghai City. Walang isang kaluluwa sa lungsod ng Donghai na walang kamalayan na ang banayad at magandang Lily Linden ay nag-asawa ng isang basura. Nako, kaya't siya ang basurahan, sabi ni Ashton na may malamig na paghilik. Kinubad niya ang kanyang jacket at iniabot kay Lily. Kawawang Lily, marahil ay malamig habang papunta dito, isuot ito. Nakakuha na rin ako ng regalo para sa iyo. Panipi. Bumalik si Ashton sa kanyang sasakyan at lumabas ng isang mukhang magarbong kahon. Naglalaman ang kahon ng tila kamanghamanghang pares ng sapatos na may mataas na takong na gawa sa kristal. Kung sino man ang mayroon nito ay tiyak na magmula ng isang pakiramdam ng gilas at klase. Ilang taon na ang nakalilipas, ang angkan ng Darby ay nasa negosyo din sa fashion at sa gayon ay nakilala ni Darryl ang maraming kilalang taga-disenyo. Kung ang kanyang memorya ay nagsilbi sa kanya ng tama, ang pares ng takong na ito ay dinisenyo ng isang taga-disenyo ng Britain, na Mina, na pinangalanan silang The Worship of Crystal, 99 na pares lamang ang nagawa sa taong iyon at lahat sa kanila ay binili ng pinakawalan. Karamihan sa kanila ay binili ng mga kilalang pamilya, kahit na ang isa ay magkakaroon ng pera ngayon, imposibleng magkaroon ng akses sa isang pares. Ang mga nasa kamay ni Ashton ay parang totoong pakikitungo, ngunit ang kalidad ng produksyon ay may kaunting magaspang na mga gilid, malinaw naman na ito ay isang kopya. Lily, alam ko na palagi mong nagustuhan ang pares ng takong na ito, ngunit aba ako. Mataas at mababa ang hitsura ko ngunit hindi ko makita ang totoong bagay.
ani Ashton habang inaabot ang takong kay Lily. Sa makatuwid na gastos ako ng 300,000 upang gawin ang replika na ito. Isusuot ang mga ito sa ngayon, at bigyan ako ng isang buwan upang mabili ka ng tunay. Hindi na kailangan, sabi ni Lily nang mahina habang tinatanggap ang pares ng takong. Walang paraan na mahahanap mo ang mga ipinagbibili. Kahit na ginawa mo, ang presyo ay magiging labis na mataas. Ang isang pares ay naibenta sa halagang 30 milyon sa isang subasta noong nakaraang taon lamang. Kaya, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng iyong oras. Sa tingin ko ang pares ng mga replika na ito ay medyo maganda na. Panipi, sinubo si Ashton. Sa katunayan sa kanyang kabuuang netong halagang humigit kumulang na 30 milyon, walang paraan na magagamit niya ang lahat para sa isang pares ng takong. Ang nagawa lang niya noon ay palabasan ang isang tawa ng awkward. Sa sandaling ito na nakabarge si Darryl, inagaw ang pares ng takong at itinapon sa lupa. Mahal kong asawa, huwag tayong kumuha ng gamit ng ibang tao. Kung iyon ang gusto mo, bilang asawa mo, bibilhin ko ito para sa iyo, sabi ni Darryl habang nakahawak siya sa braso ni Lily, hinaila siya patungo sa gusali ng opisina. Darryl, ano ka ba tungkol sa iyo? Hushed Lily. Nakatayo sila sa pangunahing pasukan ng gusali ng tanggapan, at bilang pangkalahatang tagapamahala, kailangan niyang panatilihing mapigil ang kanyang pag-iingat. Sinubukan niya ng walang malay na palayain ang kanyang braso, ngunit masyadong mahigpit ang kapit ni Darryl. Tumayo ka dyan. Sigaw ni Ashton na nagmamadali. Ang sapatos ay nagkakahalaga sa kanya ng 300,000 pera, hindi niya ito hahayaang mag-slide. Ano ang kahulugan nito? Sabi ni Ashton habang hinahakbang ang mag-asawa, turo at sumisigaw kay Darryl. Kung nasira mo ang pares ng takong na ito, kahit na ang pagbebenta ng iyong bato ay hindi makakabawi para dito, ginagawa mo ba yan? Una, asawa ko si Lily, mabait na layuan mo siya. Pangalawa, kung ang asawa ko ay malamig, maaari niyang makuha ang shirt ko. Nang matapos ang kanyang pangungusap, kinuha ni Darryl ang jacket ni Ashton at itinapon nito sa lupa. At sa wakas, kahit anong magustuhan ng asawa ko, ibibigay ko. A. Babae ng kanyang pamantayan ay hindi yumuko ng napakababang magsuot ng mga replika. Ngayong gabi ay ipapakita ko sa kanya ang totoong pagsamba kay Crystal. Panipi, tanga ka talaga. Kahit na ang replika ay nagkakahalaga ng 300,000. Sa paghuhusga sa pamamagitan ng iyong pagkasira ng isang bisikleta, paano ka naglakas loob na magpanggap na kayang bayaran ito? Agad na napuno ng galit si Ashton. Bilang tagapagmana ng angka ng adagio, walang sino man ang naglakas loob na makipag-usap sa kanya sa ganoong pamamaraan sa mga taon hanggang ngayon. Ang pinaka nakakainis sa lahat, si Darryl ay napunta hanggang sa hindi siya pansinin at hinaila si Lily papasok sa gusali. Sinipa ng husto ni Ashton ang Darryl's bike kaya't gamulong ito. Gayunpaman ang kanyang galit ay hindi pinatay, at nagpatuloy siyang bigyan ito ng ilan pang galit na galit na mga ike. Samantala, sa tanggapan ng pangkalahatang tagapamahala ng Neptunus Corporation, naupo si Lily sa kanyang silya sa opisina at binigyan si Darryl ng malamig at matigas na titig. Nanginginig siya sa sobrang galit. Si Ashton ay isang mogul sa real estate, at ang backlog sa kanya ay walang iba kundi ang numero unong angka ni Jiangnan ang Darbys. Ang Neptunus Corporation ay nangangailangan ng 5 milyong puhunan, at plano ni Lily na tanungin si Ashton na mamumuhunan. Matapos ang pagdurusa ni Darryl ngayon, tiyak na nagtatampo si Ashton sa galit. Hindi ko dapat nilabas si Darryl. Wala siyang maipapakita at mayroon pang mga pagkabigo sa labis, iyon ang perpektong paraan ng paglalarawan sa kanya. Naisip ni Lily, bakit ka pa naglalakad dito? Mawala ka, malamig na sabi ni Lily matapos ang pagtitig sa kanya. Oh, mumbled Darryl, at nagpatuloy na umalis sa opisina. Hindi mapigilan ni Lily na mas magalit sa walang pakialam na pag-uugali ni Darryl, ang galit niya sa kanya ay pinasadahan nito. Sa nakaraang ilang taon, ang kanyang mga kaibigan ay ikinasal sa mayamang pamilya. Ang kanilang mga asawa ay ang cream ng ani, kahit na ang pinakamasama sa kanila ay mayroong hindi bababa sa dalawang bahay at ang pinakamahusay na may netong bilyong-bilyon. Lily and more wronged on the thought of Darryl. Ang kanyang malawak na pamilya ay tiyak na pagtawanan siya muli dahil sa kanya sa pagtitipon ng angkan ngayong gabi. Sino ang sumira sa aking bisikleta? Napaungol kay Darryl sa ibaba ng gusali. Ang bisikleta ay nasa kanya ng 3 taon. Sinakay ito ni Darryl upang makakuha ng mga grocery bawat solong araw at ngayon ay nasaktan siya na makita ito sa isang basag at sirang estado. Nang walang pangalawang pag-iisip, malinaw na ito ang ginagawa ng bastardong si Ashton. Sa sandaling iyon, ang ilang mga kababaihan ay nagbihis ng negosyo. Ang damit ay lumakad sa kanilang sapatos na may mataas na takong.
Mga empleyado sila ng kumpanya ni Lily, at nakaturo at sismo sa kay Darryl ngayon. Tingnan mga kababaihan, hindi ba yon ang asawa ni Ms. Lyndon? Darryl, panipi, siya ito, nandoon ako sa casalp niya. Tingnan mo siya, nagluluksa sa basag niyang bisikleta. Ang mga babaeng iyon ay hindi na makapagpigil pa at pagtawanan siya. Ni hindi napansin ni Darryl ang kanilang presensya, at marahang tinapik ang kanyang bisikleta, buntong hininga. Ang aking bisikleta bro, huwag kang mag-alala. Maghihiganti ako sa iyo para dito, huwag kang mag-alala. Habang inaalo ang kanyang bisikleta, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng kanyang angkan. Hoy, si Darryl ito. Handa akong tulungan ang angkan ngunit sa dalawang kondisyon. Una, kunin mo ako na The Worship of Crystal. Susunod, may isang lalaki na nagngangalang Ashton Adagio na nagpapatakbo sa ilalim ng aming angkan, tama ba? Gusto kong makita siya na wala na iwan sa kanyang pangalan. Panipi. Matapos ang tawag, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Lily. Naglalaman lamang ito ng ilang mga salita. Ngayong gabi ay taunang pagtitipo ng angkan ng Lyndon, kumuha ng isang bagong hanay ng mga damit, huwag mo akong ipahiya. Kudlit. Sa isang villa sa tabing dagat sa tabi ng silangang baybaying dagat, kung saan maaaring makuha ng isang tao ang buong tanawin ng dagat. Dito na inimbitahan ng patriarka ng Darby clan kay Darryl para sa isang pagpupulong. Si Darryl ay nakaupo sa isang upuang rang ng walang pag-aalaga sa mundo, habang ang patriarka ni Darby clan ay nakaupo sa tapat niya. Ang lalaking ito ay si Drake Darby, tiyuhin ng ama ni Darryl. Nang makita ang nakaupo na pwesto ni Darryl, nagpakawalo si Drake. "Co Darryl, kahit na sa lahat ng mga taon, ikaw pa rin ang parehong batang walang alintana." Panipi. Tio, pahirapan natin, may iba pa akong mga bagay na dapat pansinin ngayong gabi. Nabanggit mo na ang utang ng pamilya ay may utang, kaya sabihin mo sa akin, magkano? Kinuha ni Darryl ang isang malaking cherry, inilagay sa kanyang bibig, at sinimulang nguyain ito. Aba, hindi ito eksaktong dami, naanod ni Drake habang napakamot sa ulo. Bilang patriarka, tiyak na dumaan siya sa maraming mahahalagang pagpupulong, ngunit binigyan ng pangyayari na siya ang nangangailangan ng tulong, kailangan niyang mag-ingat. 3 bilyong dolyar lang ang utang natin. Ano? 3 bilyong dolyar, naisip ni Darryl. Adjourn. Tiyuhin, mayroon akong iba pang mga bagay na dapat asikasuhin, dapat na akong lumabas, malungkot na sinabi ni Darryl habang tumatayo, naghahanda na umalis. O mahal Darryl, nagmamadaling sabi ni Drake. Darryl, kailangan ng aming angkan ang pagpopondo. Kung wala ito, lahat ng itinayo namin ay masisira. Ang dalawang kondisyon na nabanggit mo ay matutugunan. Si Ashton Adagio ay may iwan nang wala ngayong gabi, at ang The Worship of Crystal ay nasa paraan nito. Oh, Tio, nais kitang tulungan, ngunit saan sa mundo ako magkakaroon ng ganoong halaga? Sabi ni Darryl, naglabas ng mahabang buntong hininga. Darryl, gusto mo bang makita ang aming pamilya na gumuho sa harap ng iyong mga mata? Mayroon kang 3.2 billion sa iyong bank account. Talagang desperado si Drake. Hindi namin makakalimutan ang ating mga ugat. Si Darryl ay pawang mga ngiti ngunit matapos marinig ang mga salitang iyon, dahan-dahan itong nawala. Tio, pabalik noong binili ko ang pagbabahagi para sa Timog Petrolyo, sinabi ng iyong asawa na wala akong kabutihan at balak kong ilipat sa akin ang kapalaran ng pamilya. Daan-daang mga miyembro ng aking pamilya ang sumumpa sa akin, at pinalayas ako mula sa angkan. Mayroon bang sumubok na ipagtanggol ako? Panipi, kayo talaga ay hindi maganda na ang bawat solong sentimo ng 8 milyon na ginamit ko upang bumili ng pagbabahagi ay kinita ng aking sarili, hindi sila kailanman bahagi ng kapalaran ng pamilya. Sa lahat ng mga taon na ito ay tretuhin ako tulad ng mas mababa ako sa isang mat para sa aking buhay na manugang, mayroon bang alinman sa aming pamilya na tumulong? Oh, kung hindi dahil sa kakulangan ng pondo, nakalimutan na ninyong lahat ang tungkol sa akin. Nakuyam ni Darryl ang kanyang mga kamao, na binibigkas ang sarili sa pamamagitan ng salita. Darryl, nagkamali kami upang paalisin ka, taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Ngunit sa ngayon ang aming angkan ay lubhang nangangailangan ng iyong pagpopondo, sabi ni Drake habang siya ay humakbang, nakahawak sa braso ni Darryl. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, Darryl, basta handa kang suportahan ang aming angkan, bilang patriarch bibigyan kita ng posisyon ng Pangulo ng Platinum. Korporasyon bigyan mo ako ng iyong card ng pagkakakilanlan, at magtungo sa tanggapan ng Platinum Corporation bukas. Naruroon ang isang kalihim upang punan ka sa mga detalyep. Ang Platinum Corporation ay isang kumpanya ng aliwan na may pinakamataas na potensyal sa ilalim ng kontrol ng angkan ng Darby. Maraming nangungunang mga kilalang tao ay nasa ilalim ng kanilang kontrata.
Ang lahat ng ito habang ang Platinum Corporation ay nasa ilalim ng pamamahala ng asawa ni Drake. Ito ay sorpresa na handa niyang ibigay ang buong kumpanya kay Darryl, oh. Sure, kung yun lang, lalabas na ako, sabi ni Darryl. Pagkatapos bigyan ito ng ilang pagsasaalang-alang. Kahit na ang pagbili ng Platinum Corporation para sa 3 bilyong dolyar ay tila hindi naaangkop, pinayagan niya ang makita na ang Patriarch ay malapit na maiyak. Umalis si Darryl matapos ang kanyang sinabi. Ngayong gabi ay taunang pagtitipo ng angkan ng Linden Clan, ngunit may isa pang mahalagang bagay kay Darryl bago iyon, na kung saan ay ang kanyang muling pagsasama sa high school. Magsisimula na ang muling pagsasama at determinado siyang hindi mahuhuli. Inaasam niya na makilala ang kanyang mga kamag-aral pagkatapos ng mahabang panahon ng hindi nakikipag-ugnay. Ang kanyang buong klase ay nasa pagtitipon ngayon, kahit na ang magandang guru sa klase ay dumadalo din. Kabanata 3. Samantala, sa Neptunus Corporation. Kagagaling lamang ni Lily sa silid ng pagpupulong matapos ang kanyang pagpupulong sa mga shareholder nang makita niya ang kanyang mga babaeng empleyado na nakikipag-usap at tumatawa sa kanilang mga cellphone. Paano sila naglalakas loob sa kanilang mga tungkulin sa oras ng pagtatrabaho? Naglakad si Lily papunta sa kanila na balak sumaway, ngunit sa halip, nakita niya na nanunood sila ng isang video, at sa video na iyon ay walang iba kundi si Darryl. Ang aking bisikleta bro, huwag kang mag-alala. Maghihiganti ako sa iyo para dito. Sa video, hinahaplos ni Darryl ang kanyang bisikleta na may mukha na puno ng kalungkutan. Haha, nakakatuwa ang lalaking ito, sino ito? Hindi mo alam, asawa ito ni Miss Linden. Panipi, ano? Ibig mong sabihin ang basurang iyon na Darryl? Kaya ako, narinig na siya ay kasal sa isang basura. Panipi, ang mga kababaihan ay masayang sismosa palayo nang ang isa sa kanila ay tumayo at gumawa ng gayahin ni Darryl. Hindi ko akalain na kayong mga batang babae imo na mas maaga sa araw na ito ngayon lamang ako pagdating sa trabaho, narinig kong sinabi ni Darryl na bibilhin niya ang The Worship of Crystal para kay Miss Linden. Hahaha, napakalaking biro niyan. Yeh, tignan mo kung gaano siya kabata, kaya nababagabag sa nasira niyang bisikleta. Ang pagsamba kay Crystal ay nagkakahalaga ng 30 milyon, kakailanganin niyang magtrabaho ng maraming habang buhay para sa halagang iyon. Napapanta ang kanilang talakayan nang lumingon ang isa sa kanila at napansin niyang papalapit sa kanila si Lily. Ang ekspresyon ng kanilang mga mukha ay nagbago sa isang iglap. Sorry Miss Linden, babalik tayo sa trabaho. Kinagat ng mahigpit ni Lily ang labi, pilit na tiisin ang kahihiyan. Kahit na siya ang pangkalahatang tagapamahala, mahirap na hindi mapula sa sitwasyong ito. Hindi siya lumabas para sa tanghalian, ngunit sa halip ay nakakulong sa kanyang tanggapan, hindi mapigilan ang sarili ngunit maluha ang mata. Samantala, naglalakad si Darryl pauwi habang humuhuni ng tono. Kailangan niyang dumalo sa kanyang muling pagsasama sa high school ng ilang sandali kaya't bumalik siya upang baguhin. Sa una, si Darryl ay nasa mabuting kalagayan, ngunit pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya nang makita ni Samantha na nakaupo na naka-crossleg sa sofa, luldang. Sa kanya na may malamig na mga mata. Darryl, magandang tiyempo upang makabalik, tumabi ka dito. Si Darryl ay naninirahan kasama ang pamilya ng 3 taon, at ang takot na mayroon siya para kay Samantha ay matindi. Darryl, balutan mo ang gamit mo, makikipaghiwalay ka bukas at umalis dito, malamig na sinabi ni Samantha. But ma'am, my love for Lily is since, sabi ni Darryl na nakayuko ang ulo. Matapos ang 3 taong pagsasama, tiyak na bubuo siya ng damdamin kay Lily. Hinampas ni Samantha ang mesa nang marinig ang mga salitang iyon. Tumayo siya at umakbay sa tabi ni Darryl. Mahal mo anak ko, ano ang karapatan mong mahalin siya? Tiniis ko kayo ng 3 taon, ano pa ang magagawa mo bukod sa mga gawain sa bahay? Kumusta ka para sa aking anak na babae? Naibibigay mo ba na maraming mga kalalakihan ang nangangalakal na makasama ang aking anak na babae? Tumawag lang si Ashton Adagio at sinabi hanggat bibigyan ko siya ng aking anak na babae, bibigyan niya kaagad ng isang dot. 20 milyong pera, panipi, 20 milyong dot, isang maluwang na ngiti ang pinakawalan ni Darryl. Si Ashton ay isang malayong kamag-anak sa ilalim ng angkan ng Darby, siya ay anak ng isang tiyahin. Ang lahat ng mga pondo para sa kumpanya ni Ashton ay na-sponsor ng Darby's. Darryl, tinawag na ang kanyang angkan muna, at sa loob ng 24 oras, si Ashton Adagio ay may iwan na wala. Paano niya mahahanap ang 20 milyon na yon? Ma'am, hindi ako aalis. Papayag ako sa hiwalayan, ngunit kung sinabi lamang ito sa akin mismo ni Lily. Tinapos ni Darryl ang kanyang mga salita, tumalikod, at lumabas ng bahay. How dare you? Bumalik ka dito ngayon din.
Pinadyak ni Samantha ang kanyang mga paa sa galit at hinabol si Darryl na naka-high heels, ngunit napakalayo na niya. Sa gabi, sa Neptunus Corporation, si Lily ay nakakulong sa kanyang tanggapan sa buong araw. Ang video na iyon ni Darryl ay naging viral sa paligid ng kumpanya na ginagawang tawanan. Huminga ng malalim si Lily bago dahan-dahang umalis sa kanyang opisina. Sige, pwede na kayong umalis ngayon, sabi ni Lily sa kanyang mga empleyado. Miss Linden, may isang pakete para sa iyo. Dala ng front desk recepter ang isang kahon at ibinigay kay Lily. Nang makita ang kahon, ang karamihan ay nagpalabas ng isang tunog ng pagtataka. Ito, hindi ito marahil ay napakaraming maluho. Paano makagagawa ng gilded ang isang simpleng pakete sa paghahatid? Wow, anong delivery package ito? Kaya Miss Lily, ito ang aking unang pagkakataon na makakita ng isang gilded delivery package. Tiyak na ito ay dapat na isang regalo mula sa isang tao, buksan ito at tingnan natin, Miss Lilip. Bagaman mahigpit si Lily sa trabaho, pinananatili niya ang isang mabuting ugnayan sa kanyang mga empleyado. Nag-usisa ang lahat tungkol sa package, parang ang buong opisina ay nabuo ang isang karamihan sa paligid niya. Nagtataka din si Lily, hindi pa siya nakakabili ng mga bagay sa online, saan nanggaling ang package na ito. Nang makita na tuwang-tuwa ang lahat, naglabas si Lily ng kaunting ngiti at marahang binuksan ang kahon. Ito ay sa instant na iyon kapag ang lahat ay stupefied. Nagkaroon ng pin drop na katahimikan sa loob ng halos 10 segundo bago biglang nagsalita ang lahat ng galit. Ito, ang pagsamba kay Crystal, hindi ito pwede. Ang pandaigdigang nalimitahan lamang sa 79 na pares, at ibinibenta ng hanggang sa 30 milyong dolyar, ang pagsamba sa Crystal na iyon. Napakaganda nito, Miss Lily, napakaswerte mong ginang. Nagtatalakay sila sa kanilang sarili, ngunit si Lily mismo ay hindi nakapagbitiw ng isang salita. Siya ay mahilig sa pares ng takong na ito sa loob ng maraming taon. Ang isang pagtingin ay sapat para sa kanya upang matukoy na ito ang totoong deal. Paano ito naging posible? Umatras si Lily sa hindi makapaniwala, para siyang nasa panaginip. Maliban kung naibenta ni Ashton ang kanyang kumpanya, at binigyan siya ng pares ng takong na ito. Ang pag-iisip niyon ang nakakaantig sa puso ni Lily. Kung suot niya ang The Worship of Crystal sa pagtitipon ngayong gabi, tiyak na siya ang pag-uusapan ng lugar. Donghai City, Fluria KTV. Ang KTV na ito ay isa sa mga sikat na entertainment center ng Donghai City. Napakataas ng pagbili ng kuryente, ang mga dumating ay pawang mga tanyag na tao, pinupuno ang pasukan ng kanilang mga mararangyang kotse. Dito na dadalo si Darryl sa kanyang muling pagsasama sa high school. Sumakay si Darryl ng kanyang bagong buniling electric bike dito, sumisipol siya ng isang tune habang ipinaparada niya ang kanyang sasakyan sa pasukan. Nais niyang bumili ng kotse, ngunit naibigay niya ang kanyang card ng pagkakakilanlan sa patriarka, kaya maaari lamang siyang magayos para sa isang bisikleta sa ngayon. Malapit na niyang makilala ang kanyang mga kamag-aral sa high school sa lalong madaling panahon, at siya ay nasa sabit. Katulad ng pag-park niya sa kanyang sasakyan ay narinig niya ang isang nagmamadaling pagsipol. Can you move? Shabby bike lang ang sinasakyan mo, at gusto mong sakupin ang isang buong lugar. Isang serye ng BMW 5 ang huminto sa gilid, dinaikit ng driver ang kanyang ulo sa bintana at tumawag kay Darryl. Ang lalaki at si Darryl ay nagkulong mata at nagulat nang makita ang bawat isa. Monitor ng klase, sabi ni Darryl habang tumatakbo papunta sa sasakyan. Ang lalaking nasa loob ng kotse ay walang iba kundi ang monitor ng klase sa high school ni Darryl, si Clifford Conway. Darryl, anong nangyari sa'yo? Bumaba si Clifford sa kanyang sasakyan, at tiningnan si Darryl pataas at pababa bago niya palabasin ang isang malamig na tawa, at dali-daling pumasok sa KN. Si Darryl ay alang-ining tumawag sa kanya, na nais na mag-usap, ngunit walang balak na kilalanin siya ni Clifford. Sunod-sunod ang paglalakad nilang dalawa sa nakareserbang KTV room. Ang natitirang klase ay dumating na, at ibinaling nila ang kanilang mga ulo patungo sa pintuan nang makita ang kanilang pagdating. Napakagwapo ngayon ng class monitor. Tunay na isang matagumpay na tao. Masiglang nakabukas ang silid sa kanyang pagdating. Lahat sila ay nagsisiksik sa paligid ng Clifford. Nakasuot ng suit si Clifford at mukhang mamahalin ito. Pinakamahalaga, may hawak siyang isang susi ng kotse sa BMW sa kanyang kamay. Samantala, si Darryl, na itinabi, ay nagbihis ng mga bargain na kalakal, at sa kanyang mga kamay ay mga kilamang para sa isang electric bike. Ang kanyang hitsura ay hindi naiiba mula sa isang delivery person. Wala man lang nagmamalasakit na makilala siya, ito ay talagang isang mahirap na sandali. Gayunman, hindi alintana ni Darryl ang mga ganoong bagay,
Naskan ang kanyang mga mata ang paligid. Matapos hindi makita ang mga ito sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga babaeng kamag-aral ay mas maganda kaysa sa iba. Gayunpaman, ang pinakamaganda sa lahat ay si Giselle Lind pa rin. Si Giselle ay diyosa ng klase, madalas siyang nagsusuot ng maong na nagpatingkad sa kanyang matatag na pagkatao. Ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Ilang taon nang hindi nakikita si Giselle, tila nakuha niya ang isang ugnay ng kapanahunan na nagpapalabas ng isang kahinahunan. Nakasuot siya ng balat na masikip na maong sa muling pagsasama, na lalong nakakaakit sa sinumang mga manunood. Napansin din ni Clifford si Giselle at agad na nahop. Hindi niya mapigil ang magtanong, "Giselle, kaakit-akit, ano ka hanggang ngayon?" Panipi. Bago pa sumagot si Giselle, isang babae sa malapit na ang tumugon muna. "Monitor ng klase, dapat mong malaman sa ngayon na si Giselle ay magiging isang tanyag na tao. Nagpapirma siya ng isang kontrata sa Platinum Corporation. Malapit na." Ang silid ay nagulo, sino sa Donghai City ang hindi pa naririnig ang tungkol sa korporasyon ng Platinum? Maraming mga kilalang tao sa A-list ang nasa ilalim nila. Upang maging patas, si Giselle ay isang magandang babae, kumpara sa iba pang mga A-list na kilalang tao, hindi siya naging mas mababa sa kanila. Natuwa si Darryl nang marinig ang nabanggit ng Platinum Corporation, sapagkat pagdating bukas, ang kumpanya na iyon ay pagmamay-ari niya. Sa pag-iisip na iyon, umiti si Darryl at lumapit kay Giselle, nais na umupo sa tabi niya at makipag-chat. Habang nakaupo siya, nakita niya si Giselle na nakasimangot, binibigyan siya ng isang hamak na hitsura habang sinabi niya, "Hindi ka ba makakaupo dito?" "Oh, dahan-daang tumayo si Darryl. May nakaupo ba dito?" "Nope, ayoko lang umupo sa tabi mo," malamig na tugon ni Giselle. "Darryl, dumadalo ka sa muling pagsasama natin sa high school, hindi ka man lang makapagsuot ng disenteng damit. Hindi ba marumi ang suot ng mga bargain na kalakal na yon?" "Oh, kabanata 4. Damn you, nagugas lang ako ng ganitong hanay ng mga damit kahapon, at ngayon sinasabi mong marumi ito." Napaisip si Darryl sa sarili. Isasalita na sana niya ang kanyang opinyon ngunit bago pa niya ito magawa ay hinaila na siya palayo ni Alex Armstrong. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan noong high school pa. Sama-sama silang nakipaglaban at nagtalo pa ng magkaklase. Maaaring si Alex lang ang mamayang gabi na hindi naiinis kay Darryl. Sa pagkaladkad kay Darryl sa isang sulok, umiling si Alex at sinabi, "Bro, sinasabi ko sa iyo, ang isang batang katulad ni Giselle ay hindi ang tipo para mabitin tayo. Hindi ka ba humihiling na mabiro ako sa simpleng pag-upo, sa tabi niya?" Panipi. Walang sinabi si Darryl at pasimpleng ngumisi. Pinugasan at kumain sila ng buong gabi, at ang gabi ay mabilis na dumaan. Si Giselle ay isang maliit na tipsy, at sa pressure ng karamihan, kinuha niya ang mikropono at kumanta habang dahan-daang umikay ang kanyang katawan. Ang kanyang hitsura ay sensual at nakakaakit, labis na pagkamangha sa mga kalalakihan sa paligid. Si Giselle ay tunay na isang kagandahan. Gabi na lamang nang magpasya silang tawagan nitong A. Araw hindi makaya ng guro ng klase dahil mayroon siyang bagay sa huling sandali, kaya't pumayag silang magkaroon ng isa pang pagtitipon sa susunod na Lunes. Sa kanilang pag-alis, ang lahat ng mga kalalakihan ay nag-aagawan na ibalik si Giselle gayunpaman, nang makarating sila sa pasukan, sumakay siya sa kanyang sariling Porsche at iniwan ang eksena, na iwan silang gulat na gulat. Napakagandang kagandahan, bumulong si Alex sa gilid. "Darryl, hindi nakakagulat na nais mong umupo sa tabi niya. Hindi ko alintana na paikliin ang aking buhay ng 10 taon kung nangangahulugan ito na makakasama ko lamang siya ng isang gabi." Panipi. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Darryl, kaya balak ni Giselle na pumunta sa Platinum Corporation bukas upang pirmahan ang kanyang kontrata. Mahusay, naisip ni Darryl, dahil balak din niyang pumunta doon upang kunin ang kanyang titulo ng Pangulo. Naputol ang kanyang saloobin nang biglang pagring ng kanyang cellphone. Nagtawanan ang karamihan nang marinig ang kanyang ringtone. Anong panahon ito para sa isang tao na gumagamit pa ng isang lumang telepono ng Nolda? Dali-daling sinagot ni Darryl ang tawag nang makita ang ipinakitang numero. Bago pa siya makapagsalita, ang boses ng kanyang biyanan na si Samantha ay nagmula sa kabilang panig. "Darryl, alam mo bang ngayong gabi ay taunang pagtitipo ng aming angkan? Nais mo bang maghintay ang buong pamilya namin sa iyo? Ibalik mo agad ang iyong puwet." Nagpakawala ng isang daing si Darryl, tuluyan na niyang nakalimutan ang pagtitipon. Mabilis siyang sumakay sa kanyang scooter sa harap ng kanyang mga kaklase at tumakbo palayo. Kahit na medyo malayo ang distansya niya, naririnig pa rin niya ang mga tinig ng mga kaklase niyang babae na tinatawanan siya. Ang isang Land Rover ay nakaparada sa gate ng isang matataas na pamayanan ng tirahan sa Bayhay City.
Isang magandang babae ang nakatayo sa harap ng kotse, nakatingin sa telepono niya. Bumalik ako, sabi ni Darryl, nagpupumiglas upang makahinga. Huminto siya sa scooter niya at tumakbo papunta kay Lily. Kitang-kita niya na suot nito ang Worship of Crystal sa kanyang maislan na mga paa. Tila gustong-gusto niya ang regalo habang isinusuot niya ito ng napakabilis. Gayunpaman, binigyan lamang ni Lily si Darryl ng isang malamig na sulyap. Binalaan kita, ngayon ay taunang pagtitipo ng angka ng Linden, mas mabuti mong ikulong ang iyong bibig at huwag mo akong mapahiya. Nako, naakmauld si Darryl. Si Darryl ay bahagya ng sumakay sa kotse ng Makar inag siya ng isa pang reklamo. Darryl, wala ka bang suit? Imo mo ba kung gaano nakakahiya na magsuot ng mga ganitong bargained goods? Malamig na tanong ni Samantha. Suot ni Samantha ang isang maikling damit na nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Isang ugnay ng kapanahunan na sinamahan ng kaakit-akit, siya ay tunay na isang matikas na tanawin. Nagkibit-balikat si Darryl nang walang sinabi. Tumipad sa galit si Samantha nang makita ang walang pakialam na pag-uugali ni Darryl. Bingi ka ba o pipi? Tingnan mo kung gaano ka walang halaga, ang kasal mo sa aking anak na babae ay sinumpa ang aming pamilya sa walong henerasyon. Ma, huwag kayong magalit, malumanay na sabi ni Lily habang nagmamaneho. Paano ako hindi magagalit? Sabi ni Samantha habang nakaturo kay Darryl. Inuutusan kita, pagkatapos ng pagtitipon ngayong gabi, agad na pumunta sa rehistro ng kasal at ayusin ang iyong diborsyo. Itigil ang paghang sa paligid ng aking bahay, naiintindihan mo ba ako? Naupo si Darryl nang walang imak. Sa sandaling iyon, higit sa 100 mga kotse ang nakapark sa labas ng villa ng Linden Clan, at walang pagbubukod, lahat sila ay mga marangyang kotse. Nang dumating si Lily at ang kanyang pamilya, ang bulwagan ay napuno na ng mga tao. Maraming tao ang umakyat upang salubungin si Lily sa kanyang pagdating. Sa mga nasabing okasyon, ginagamot si Darryl na parabang hindi siya nakikita, walang nagmamalasakit na makilala siya. Gayunpaman, hindi niya yun alintana, sapagkat nandito lamang siya upang sumali sa kasiyahan. Kapag dumating ang pagkain, handa na siyang maghukay hanggat makakaya niya. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nasisiyahan na magdulot ng kaguluhan kapag wala, tulad ng William Linden. Tumitaw siya na mayroong laban kay Darryl, sa tuwing magkikita sila, ibabato niya kay Darryl ang isang pares. Yuho, hindi ka ba mabuting maliit na manugang na lalaki ng Linden Clan, Darryl? Tanong ni William habang naglalakad siya mula sa malayo, sadyang nagsasalita ng malakas na tono. Darryl, baka nakita ko ang mga suot mong suot sa bargain bin. Ano sila, 10 salapi bawat isa? Ang mga salita ni William ay naging pansin ni Darryl ng buong bulwagan. Ginawa nila siya na parabang isang unggoy. Mind your words, this cost me 19 bucks, mumbled Darryl. Ang karamihan ng tao ay pinakawala ng umuungal na tawa. Ang ilang mga kababaihan na sinubukan upang mapanatili ang kanilang katahimikan sa huli ay sumuko at tumawa. Isara mo na lang ang iyong bibig, sabi ni Lily sa isang hushed tone. Ramdam na ramdam niya ang kanyang kaiabangan na nabalot ni Darryl. Galit na galit, wala kang karapatang hawakan ang suit na ito. Umiti lamang si Darryl at sinabi, "Isa palagay ko ang suit na suot mo ay hindi naaangkop para sa okasyon." Ang suit na ito ay dinisenyo ng isang sikat na taga-disenyo ng Italiano na nagngangalang Francesco Martin. Mayroon lamang isang mayroon, at kasalukuyan itong nakalagay sa Italian Fashion Museum. Sa makatuwid ang isinusuot mo ay isang replika at hindi lamang iyon, ito ay isang pekeng paggaya. Mayroong isang hindi pinutol na thread sa iyong kanang bulsa, maaari mong alisin ang thread na ngayon. Kung tama ang aking mga kalkulasyon, ang suit na ito ay nagkakahalaga lamang ng 200 pera. Kahit na ang 1,200 pera na damit ng aking asawa ay may mas mahusay na kalidad kaysa sa iyong suit. Panipi, isa pang bagay, ang inspirasyon ng suit na ito ay nagmula sa kanyang ama, si Petrarch, na nagkaroon ng depression pagkatapos ng kanyang pagkalugi. Nadama niya na ang mundo ay napangit. Sa makatuwid ang mga guhitan sa suit na ito ay baluktot upang kumatawan sa kanyang pananaw ng baluktot na katotohanan, patuloy niya. Ang katotohanan na suot mo ang suit na ito ngayon, inaasahan mo bang ang pamilya Linden ay pumunta banlaut din? Sabi ni Darryl habang nakangiti. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa buong hall. O katahimikan. Kabuo ang katahimikan. Ang karamihan ng tao ay nagulat sa kanyang mga salita, nahirapan silang maniwala na ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Darryl. O tama, isa pang bagay na nakalimutan kong banggitin. Ang aking asawa ay hindi masyadong hinihingi sa kanyang damit, ngunit ang pamantayan niya para sa sapatos ay napakalawak, sunod-sunod ang kanyang mga salita. Ang takong sa kanyang mga paa ay ang Worship of Crystal.
Kung hindi mo pa naririnig, mababasa mo ito online. Panipi. Kawaw. Ang pagsamba sa kristal. Tunay na ito ang totoong bagay. Gaano ka, Jose? Ang daming nakikipagkwentuhan sa sobrang kaba. Ang mga kababaihan dito ay may mataas na katayuan, paano nila hindi narinig ang The Worship of Crystal? Ang isang sulyap ay sapat upang matukoy na ang takong sa mga paa ni Lily ay totoo. Iyon ang The Worship of Crystal na nagkakahalaga ng 30 milyon. Subukang tanungin at tingnan kung aling babae ang hindi magugustuhan. Agad na naging focus ng pansin si Lily, at inulan siya ng mga papuri at paghanga. Hindi mapigilan ni Lily na tumingin kay Darryl. Matapos ang 3 taon ng pagsasama, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na ang piraso ng basurahan na ito ay kahawig ng isang tunay na lalaki. Ngunit, paano ginawa ni Darryl Emo ang lahat ng impormasyong ito? Ang pangalan at inspirasyon ng taga-disenyo ng Italiano, tiyak na iilan lamang sa mga tao ang gusto mo. Matapos ang ilang pag-iisip, nahinuha ni Lily na dapat nalihim itong tignan ni Darryl online. Nagsalita ka ng kalokohan. Sinabi ni William na tinuro si Darryl na galit na may hiya. Matampal, wala sa kung saan, sinampal ni Samantha si Darryl. Ito ay isang matapang na sampal, at sa isang iglap, ang buong karamihan ng tao ay nakatayo roon sa katahimikan mula sa pagkabigla. Darryl, ano ang pinag-uusapan mo? Humingi ka ng tawad. William ngayon din. Malamig na hiningi ni Samantha, Kabanata 5. Ang awtoridad ng angkan ng Linden ay nakasalalay sa mga kamay ng lola, at mas pinabor niya si William. Bukod dito, ang pag-unlad ni William ay medyo disente, mayroon siyang hindi bababa sa 30 milyong halaga ng mga assets. Anumang pagkakasala sa kanya ay tiyak na hindi magtatapos ng maayos. Ma, anong ginagawa mo? Tanong ni Lily habang naglalakad at pinigilan ang ina. Kahit na kinamumuhian niya si Darryl, siya ang naglabas sa kanya sa kanyang kalagayan. Tinakpan ni Darryl ang kanyang mukha, ang pulang marka ng sampal sa kanyang pisngi ay kitang-kita. Gayunpaman, may maliit siyang ngiti sa labi. Matapos ang 3 buong taon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsalita si Lily para sa kanya. Paimpol na lumingon at umalis si Darryl, may ngiti sa labi. Ibalik ang asno mo, basurahan ka. Bagaman medyo malayo ito, naririnig pa rin ni Darryl ang mga sigaw ni Samantha. Habang pinapanood ng karamihan ang paglabas ng palabas, isang maririnig na tinig ang maririnig mula sa dikalayuan. Ano ang buong kaguluhan? Lola, tanong ni Linden habang naglalakad papunta sa entablado. Ang orihinal na mataong hall ay tumahimik sa nakita niya. Sige na, hindi na kailangan para sa mga ganyang pormalidad. Umupo ka. Kinawayan ni Lola Linden ang kanyang kamay, at sa ilalim ng suporta ng ilang tao, dahan-dahang umupo sa kanyang upuan. Ayon sa aking maaasahang mapagkukunan, ang Platinum Corporation ng Donghai City ay magkakaroon ng bagong pangulo bukas. Wow! Ang bagay na ito ay nagsimula ng isang mainit na talakayan sa gitna ng karamihan ng tao. Ang angkan ng Linden ay may higit sa 10 mga kumpanya ng advertising sa ilalim nila. Sa mga nagdaang taon, ang Lindons ay masigasig para sa isang pakikipagsosyo sa pagitan nila at ng Platinum Corporation sapagkat sila ang pinakamalaking kumpanya ng aliwan sa Donghai City. Ang isang pakikipagsosyo sa kanila ay magbibigay sa Lindons ng matatag na kita ng walang pagkawala. Gayunpaman, ang pagsuporta sa Platinum Corporation ay walang iba kundi ang Darby Clan na palaging minamaliit ang mga Linden. Ang bawat solong pagbanggit ng isang pakikipagsosyo ay tinanggihan nila. Sa pagdating ng isang bagong pangulo, kinailangan ng shot ng Lindons, umaasa para sa isang pakikipagsosyo. Sino ang handang makipag-usap tungkol sa pakikipagsosyo? Dahan-da ang tanong ni Lola Linden habang tumingin siya sa paligid ng hall. Pupunta ako. Granny, pupunta ako. Payag na rin ako. Lahat sila ay nakikipaglaban para sa papel na iyon, maliban kay Lily, siya inyo na malalim, ang kanyang pagtayo sa angkan ay medyo mababa. Nang makita kung gaano sila kasigla. Tumango si Lola Linden sa kanyang ulo bilang papuri at ngumiti. Tinuro niya si William at sinabi, William, bakit hindi ka pumunta roon bukas at subukan ito? Panipi. Isang maluwang na ngiti ang pinakawala ni William at tuwang-tuwang tumango. Si Darryl ay umalis na mag-isa at sumakay ng taxi pabalik sa bahay upang matulog. Kailangan niyang makabawi para sa kakulangan ng pagtulog kagabi mula sa kaguluhan ng pagtuklas na siya ay gumawa ng isang malaking halaga. Lalong mahimbing ang tulog ni Darryl ng gabing iyon. Kinaumagahan, umalis siya patungo sa Platinum Corporation sakay ng kanyang scooter pagkatapos maghanda ng agahan. Sinabi na sa kanya ni Theo Drake na si Pearl Han, ang kalihim, ay nasa kumpanya na naghihintay sa kanya. Ang Platinum Corporation ay matatagpuan sa mataong distrito ng negosyo sa Donghai City.
Sa pasukan ng kumpanya ay nakapark ang isang hilera ng mga marangyang kotse, at marami sa kanila ay kabilang sa mga kilalang tao na nilagdaan sa ilalim ng kumpanya. Patakaran sa kumpanya na ang bawat tanyag na tao ay kailangang magulat sa kumpanya araw-araw. Kung mayroong emerhensya, kailangan silang mag-apply para sa bakasyon. Sa makatuwid ang paparazzi ay madalas na nakabitin sa paligid ng gusali, umaasa na mag-snap ng ilang mga larawan ng mga kilalang tao at ibenta ang mga ito para sa isang kita. Kung nagawa nilang makuha ang anumang chismis o iskandalo, makakakuha sila ng malaking kita. Dam, pagsakay sa scooter na ito dito ay tiyak na tila walang salita, dapat akong kumuha ng kotse, naisip ni Darryl habang ipinaparada niya ang kanyang scooter sa pasukan ng kumpanya. Bigla, dumating ang dagandong ng isang makina, sinundan ng isang putok, na halos pinapante si Darryl na lumilipad. Tumingon si Darryl at nakita na may isang Porsche Cayenne na naimak ang kanyang scooter. Ang Porsche ay bahagyang napakamot, ngunit ang likod ng kanyang scooter ay tuluyang na-dent. Anak ng isang B**thief, ang aking bagong biniling scooter. Nasira na naman, naisip ni Darryl, habang nararamdamang gusto niyang umiyak ngunit walang luha. Napansin niya ang isang pulutong na nagsimulang bumuo sa paligid niya, hinuhusgahan at pinapanood ang kaguluhan. Gumagawa ka ba kung paano magmaneho? Sabi ng isang magandang ginang, paglabas niya ng sasakyan. Wow! Ang mga tunog ng bulalas ay nagmula sa karamihan, ang hitsura ng babaeng ito ay nakakuha ng lahat ng kanilang pansin. Nakasuot siya ng sheath dress at isang pares ng high heels, ang kanyang figure ay nakakaakit at nakatunelada. Ang isang babaeng kagaya niya ay tiyak na magiging sentro saan man siya magpunta. Giselle, bulalas ni Darryl. Narito si Giselle upang pirmahan ang kanyang kontrata. Umiti si Darryl. Bagaman siya ay bumagsak sa kanya at sinira ang kanyang scooter, mabuting bagay na wala sa kanila ang nasugatan. Hindi niya nais na ituloy ang bagay na ito at lalakad na siya papunta upang salubungin si Giselle nang makita niya na siya ito. Ikaw, Darryl, anong ginagawa mo dito? Nakunot ang kilay ni Giselle at inisip na dapat na isang security guard si Darryl sa Platinum Corporation. Bulag ka ba? Kahit ba imo ka kung paano magmaneho? Sabi ni Giselle na puno ng kulob. Isang linggo pa lamang ang kanyang sasakyan, bagaman maliit na gasgas lamang ito, nasaktan pa rin siya para rito. Ngunit ikaw ang kumatok sa akin, sabi. Walang magawa si Darryl. Bakit mo ako sinisisi dito? Anong nangyayari dito? Biglang dumating ang boses ng isang nasa edad na lalaki. Ito ang pinuno ng seguridad, na nagdala sa kanyang mga bantay sa tanawin. Nagulat ang pinuno ng seguridad nang makita ang mayroon. Nangyari, isang pag-crash sa pagitan ng isang scooter at isang Porsche. Napagpasyahan niya na ang magandang babaeng ito ay isang tanyag na tao, dito upang mag-sign isang kontrata. Hindi siya dapat masaktan sa anumang gastos. Sa pag-iisip nito, itinuro ng pinuno ng seguridad si Darryl at sumigaw, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na bawal sa Platinum Corporation ang pagpasok ng mga scooter sa lugar? May ganoong panuntunan. Sino ang gumawa nito? Malamig na tanong ni Darryl. Sino ang gumawa nito? Ako ang gumawa. Sumulong ang pinuno ng seguridad. Humingi ka agad ng paumanhin sa babaeng ito. Nang marinig ang sinabi ng pinuno ng seguridad, umisi si Giselle at tinuro si Darryl. Dapat siya ang bagong security guard. Natigilan ang pinuno ng seguridad at tiningnan ng mabuti si Darryl. Nagbihis siya ng mga bargain na kalakal at sumakay sa isang scooter, dapat siya narito upang mag-apply para sa posisyon ng isang security guard. Huwag kang mag-alala, miss, hindi ko siya kukuha. Tiniyak ng pinuno ng seguridad habang tinatapik niya ang kanyang dibdib. Tumingin siya pabalik kay Darryl at sinabing, ngayon ba ang iyong unang araw sa trabaho? Pagkatapos hayaan mo akong ideklara na natanggal ka na. Panipi, hindi ito isang malusog na pangkalahatang kasanayan para sa kumpanya. Umiling si Darryl. Ang pinuno ng seguridad ay isang masamang hangarin. Nais na makita kang subukang tanggalin mo ako, dahan-dahan ang sabi ni Darryl na may ngisi. Mayroon ka bang autoridad na tanggalin ang isang tao? Oh, ikaw. Ang pinuno ng seguridad ay itinuro kay Darryl. Tiyak na ang punk na ito ay baliw. Sa katunayan ang pinuno ng seguridad ay walang autoridad na tanggalin ang sinuman, ngunit kung narito si Darryl upang mag-apply para sa posisyon ng isang security guard, bilang pinuno ng seguridad, hindi niya siya bibigyan ng magandang panahon. Darryl, ikaw ay isang nakakasuklam na tao, sabi ni Giselle habang hinahakak ang kanyang takong kay Darryl, tinitignan siya ng may paghamak. Kung ang pinuno ng seguridad ay hindi ka masisira, kung gayon tiyak na magagawa ng deputy manager. Panipi, matapos ang kanyang mga sinabi, inilabas ni Giselle ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang text message.
Sa loob ng ilang sandali, isang babaeng nakasuot ng damit na pangnegosyo ang lumabas na palabas ng gusali ng kumpanya. Ang babaeng ito ay kaakit-akit, at ang kanyang taas ay halos 165 centimeters, at higit sa 30 taong gulang. Nakasuot siya ng damit na pangnegosyo at nagsusuot ng itim na sapatos na may mataas na takong, na nagpapatingkad sa kanyang pagkababae at kapanahunan. Miss Peach. Nang makita ang pagdating ng ginang ng negosyo, lahat ng mga empleyado at security guard ay yumuko at sunod-sunod na binati. Ang babaeng ito ay si Platinum. Ang deputy manager ng korporasyon, si Penelope Peach. Si Tita Penelope, sinabi ni Giselle, habang siya ay humakbang upang batiin si Penelope. Ito ay dahil si Penelope ay tiyahin ni Giselle, at sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon bilang representante ng manager, nakakuha ng isang kontrata kay Giselle sa Platinum Corporation. Si Penelope ay tumango ang kanyang ulo bilang pagkilala, at ibinaling ang kanyang pansin kay Darryl, at sinabi, humingi ng paumanhin kay Giselle. Ano? Naramdaman ni Darryl na ito ay isang nakakatawang sandali. Tinanong niya, bakit kailangan kong humingi ng tawad? Sino ka? Ang taong ito ay dapat na sinaktan ang ulo, hindi man makilala ang representante ng manager, bulong ng ilan sa mga empleyado. Naghahanap ba siya ng gulo ng hindi? Humihingi ng tawad. Panipi. Si Penelope ay nakatitig kay Darryl na may malamig na mga mata at nakasimangot. Narito ka upang mag-apply para sa posisyon ng isang security guard, oo. Sino ang kumuha sa iyo para sa trabahong ito? Hindi mahalaga. Dahil hindi ka handa na humingi ng paumanhin, bilang deputy manager, ipinaaalam ko sa iyo na ikaw ay fired. Sumakay sa iyong scooter at mawala. Panipi. Ako. Naligaw. Tinuro ni Darryl ang sarili at tumawa. Nabingi ka ba? Hindi mo maintindihan. Malamig na sinabi ni Giselle sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Kukunin ko ito bilang hindi pinasadyang araw ko upang makilala ang isang langaw na tulad mo. Kahit na napakamot mo ang aking sasakyan, hindi ako humingi sa iyo ng kabayaran. Tumayo ka agad sa aking paningin, oh. Beep beep beep. Sa sandaling iyon ay dumating ang pagbusina ng isang Bentley na huminto sa harap ng karamihan. Isang batang babae na mukhang medyo higit sa 20 taong gulang, na may suot na itim na suit ng negosyo at baso ang lumabas sa kotse. Pangulo, humihingi ako ng paumanhin na huli na ako, sinabi ni Miss Pearl, ang kalihim, habang siya ay nagmamadaling lumakad sa harap ng Darryl at gumawa ng isang 90-degree bow. Kabanata 6. Sumulyap si Darryl kay Pearl. Kung hindi siya nagkamali, dapat siya ang kalihim na binanggit ng kanyang tiyuhin. Sorry President, I did not mean to be late. Nagkaroon ng traffic jam, mahinang paliwanag ni Pearl, takot na tingnan si Darryl sa mata, at simpleng yumuko. Pearl, anong kalokohan ang sinasabi mo? Humakbang si Penelope. Ang kanyang magandang hitsura ay bahagyang nabalot ng galit. Ito ang bagong security guard ng aming kumpanya, bakit mo siya tinutukoy bilang pangulo? Guardia. Naghanap si Pearl sa loob ng kanyang handbag at kumuha ng litrato. Inihambing niya ang larawan kay Darryl, at dali-daling tumugon kay Penelope. Miss Peach, walang pagkakamali. Ito ang bagong pangulo ng aming kumpanya na si Mr. Darby. Panipi. Ano? Ang karamihan ng tao ay nakatayo roon na may agape ang kanilang mga bibig, at tinitigan si Darryl na hindi makapaniwala. Ah Miss, ikaw, dapat nagkakamali ka. Mahigpit na kinagat ng labi ni Giselle at tumingin kay Pearl. Ang taong ito ay si Darryl, siya ay aking kaklase noong high school. Tingnan kung gaano siya ka-uncouth, paano siya magiging pangulo. Paano ito naging posible? Bakit ang isang pangulo ay nagsusuot ng bargain goods at nakasakay sa isang electric bike? Bukod dito, sa panahon ng pinakabagong muling pagsasama ng high school, wala sa kanila ang nagmamalasakit sa Acmo Knowledge Darryl. Nagkamali. Kinuha ni Pearl ang kanyang cellphone at ipinakita ito kay Giselle. Tingnan nang mabuti, personal na sinabi sa akin ng patriarka ng angka ng Darby na ang pangalan ng bagong pangulo ay si Darryl Darby. Mayroon ding larawan ng pangulo na ibinahagi sa mga tala ng pag-uusap, tingnan mo mismo. Whoosh! Ang isip ni Giselle ay naging blanko sa isang iglap. Nararamdaman niya ang paghina ng kanyang mga binti, hindi na siya naglakas loob na tingnan ang mata ni Darryl. Samantala, mahigpit na kinagat din ni Penelope ang labi. Bilang deputy manager ng Platinum Corporation, siya ay may mas mataas na ranggo kaysa sa marami sa mga karaniwang empleyado. Gayunpaman, ang Platinum Corporation ay kabilang pa rin sa angka ng Darby. Hindi siya makapaniwala na ilang sandali lamang ang nakalilipas ay nagbanta siya na tatanggalin ang pangulo. Mr. Darryl, paler ang mukha ni Penelope, lumakad siya palapit kay Darryl at bumulong sa kanya ng marahan. Isang huwag isiping iyon ang tamang address, chuckled Darryl. Kaklase ko si Giselle, at tita kanya.
Sa tingin ko hindi akma para sa tawag mo sa akin na Mr. Mr. Darryl, nagkamali ako. Tunay na imo na mali ang nagawa ko. Mahinang sabi ni Penelope na nakayuko ang ulo. Kinawayan ni Darryl ang kamay at ginambala ang mga salita. Tumalikod siya at tumingin sa direksyon ng ulo ng seguridad. Sa sandaling iyon, ang ulo ng seguridad ay natigilan, ang kanyang katawan ay sumuray pabalik, halos mahulog sa lupa. Natanggal ka na, sinabi lang ni Darryl sa kanya ang mga salitang iyon at pumasok sa gusali. Isang pangkat ng mga tao ang sumunod kay Darryl nang may lakas, na nagudyok ng talakayan sa mga empleyado sa antas ng ground floor. Sinundan din nina Giselle at Penelope, ngunit may pagkamapagpakumbaba. Bagaman mahirap para sa kanila na maglakad ng nakatakong, nagmamadali pa rin sila sa pagsubaybay ng malapit. Sasabihin, ang Platinum Corporation ay labis na dakila. Ang interior nito ay pinalamutian na kahawig ng isang palasyo. Ang balita tungkol sa pagdating ng bagong pangulo ay kumalat sa buong kumpanya. Ang mga empleyado sa kahabaan ay yumuko at binati si Darryl. Ang tanggapan ng pangulo ay nasa 11th palapag. Umupo si Darryl sa upuan niya pagdating sa office niya. Magarbong, naisip Darryl sa paghanga. Kailanman. Dahil sa siya ay natapon mula sa kanyang angkan 3 taon na ang nakakaraan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na bisitahin ang gayong Magarbong mga lugar. Pangulo, sinundan siya ni Giselle at Penelope papasok sa kanyang opisina at masunuri na nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Upang maging patas, kahit na si Penelope ay tiyahin ni Giselle, siya ay nagsumikap upang alagaan ang kanyang hitsura. Para silang magkapatid na magkatabi. Mr. Darryl, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Kinagat ni Penelope ang labi, nag-atubiling saglit, bago siya nagpatuloy. Mr. Darryl, makakapirma pa ba si Giselle ng kanyang kontrata sa aming kumpanya? Hanggat pinapayagan mo siyang kontrata, gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Kahit ano ang tanungin ko. Tumawa ng malakas si Darryl. Nang magsasalita pa sana siya, kumatok sa pintuan si Pearl at naglakad papasok. Mr. Darby, si William ito ng angkan ng Lyndon, narito siya upang makipag-usap ng negosyo. William Lyndon. Ang simpleng pagbanggit lamang sa kanya ay nagpakulo ng dugo ni Darryl. Tumawa si Derry, sabihin mo sa kanya na umihi ka. Opo, Ginoo. Sa villa ng pamilya Lyndon. Tumawag si Lola Lyndon sa isang emergency na pagpupulong, daan-daang mga miyembro ng pamilya ang natipon. Granny, ang Platinum Corporation na ito ay masyadong nakakatawa. Si William ay galit na galit na ang kanyang mukha ay pulang-pula. Nagpunta ako doon upang talakayin ang isang pakikipagsosyo at sinabi nila sa akin na umihi. Malinaw, ang Platinum Corporation ay tumingin sa amin Lyndons. Panipi, sunod-sunod na umiling ang mga Lyndon. Wala silang magawa, may kapangyarihan ang Platinum Corporation na kumilos sa ganitong pamamaraan. Galit sila ngunit hindi sila maaaring magreklamo. Sapat na, sinabi ni Lola Lyndon habang kamakaway ng kanyang kamay. Narinig ko na ang bagong pangulo ng Platinum Corporation ay medyo mahigit sa 20 taong gulang lamang. Siya ay bata at may pangako na nagbibigay sa kanya ng karapatang maging walang ingat. Bagaman mayroon silang masamang ugali, tayong mga Lyndon ay kailangan pa ring magpatuloy na gumawa ng isang pakikitungo sa kanila, sino sa inyo ang handang pumunta? Panipi, ano? Gulat silang napatingin sa isa't isa. Nilalayon pa rin ng mga Lyndon na talakayin at makipag-ayos sa isang pakikipagsosyo. Sinabi na ng Platinum Corporation kay William na umihi at hiniling pa rin sila na humingi ng kanilang kooperasyon. Sino ang magiging handa na gawin yun? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Lola Lyndon, siya imyo na walang sinuman ang walang kahihiyan upang makapunta doon muli. Gayunpaman, kung maaari silang bumuo ng isang pakikipagsosyo sa Platinum Corporation, ang mga benepisyo na dinala sa angkan ng Lyndon ay napakalawak. Hindi sila maaaring sumuko. Kinuyam ni William ang kanyang mga kamao at bigla na lang umismid. Tumayo siya at nagsalita, Granny, paano natin hahayaang subukan ni Lily? William, ikaw. Kinagat ng mahigpit ni Lily ang kanyang labi, alam niya na si William ang tipo na nagdudulot ng gulo, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay isang napakasamang tao. Anong meron? Tanong ni William, isa kang miyembro ng Lyndon clan, at ang kumpanyang pinamamahalaan mo ay walang pondo na 5 milyong pera diba? Huwag nating pansinin ang katotohanan na ang kumpanya ay tumatakbo ng masama. Hindi mo pa rin nais na ilagay ito pagsisikap na matulungan ang iyong angkan. Panipi, tinapos ang kanyang mga salita, nagpunta si William sa tabi ni Lola Lyndon. Lola, iminumungkahi kong makipag-ayos si Lily sa pakikipagsosyo na ito. Tumango si Lola Lyndon ng ulo. Si William ang paborito niya sa angkan, at nang marinig ang kanyang mga salita, tumingin siya kay Lily. Lilybud, ang bagay na ito ay nakalagay sa iyong mga kamay.
Pumunta sa Platinum Corporation sa oras bukas at makipag-ayos sa isang pakikipagsosyo. Lola, ako. Gustong magsalita ni Lily, ngunit iwinagayway lamang ni Lola Lyndon ang kanyang kamay. Tama na, tatanggalin natin ang pagpupulong. Sa tunog ng mga salita ni Lola Lyndon, daan-daang mga ito ay sunod-sunod na umalis. Ang bawat isa sa kanila ay nagalak sa katotohanan na hindi sila ang napili. Pag-uwi, hindi mapalagay si Lily sa kanyang puso. Ito ay isang imposibleng gawain paano niya dapat makipag-ayos sa pakikipagsosyo na ito bukas. Labis na ikinagalit ni Lily, ayaw na lang niyang isipin ang bagay na ito. Tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigan na sina Jade at Phoebe upang magpalabas. Nang dumating ang matalik na kaibigan ni Lily, sigurado na, naging masaya ang kanyang kalooban. Lily, nasaan ang basurang iyon? Tanong ni Jade habang nakaupo sa sofa, marahang humihigop sa isang basong alak. Alam ni Lily kung sino ang tinutukoy ni Jade at tumawa. Umalis siya pagkatapos mag-agahan, hindi pa siya nakakabalik. Panipi, Lily, sobrang pasensya mo. Inilapag ni Jade ang baso ng kanyang alak. Kahit na hindi ko matiis kung gaano siya kawalang pag-asa. Ang kumpanya ng iyong kumpanya ay kulang sa pondo, kung mayroon kang isang may kakayahang asawa, kahit na hindi siya makagawa ng 5 milyon, kahit papaano ay makapagbibigay siya ng 2-3 milyong pera. Samantala, Darryl hindi man makapagbigay ng 30,000 na pera. Panipi. Habang nagsasalita si Jade, naririnig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Daniel na may hawak na isang itim na sako, ang kanyang buong katawan ay natakpan ng dumi at dumi. Damn it, nagsimula itong umulan nang pauwi na si Darryl mula sa kanyang kumpanya. Ang kanyang scooter was ay nasira kaninang umaga nang ito ay amok ni Giselle kaya't kailangan niyang maglakad pabalik na nabasa sa ulan. Oo, speaking of the devil, sabi ni Jade habang sumulyap kay Darryl. Hindi mapigilan ni Darryl na alamin siya, sa halip, inilagay lamang nito ang itim na sako sa sofa. Darryl, naglakas loob ka pa ring ipakita ang mukha mo dito. Sabi ni Samantha paglabas niya ng kwarto niya, mukhang galit. Kung hindi dahil sa hidwaan ni Darryl kay William, bakit iminumungkahi ni William kay Lily na siya ang makipag-ayos sa deal? Tumingin si Samantha kay Darryl. Nag-uugali ka pa, at higit na hindi wasto. Itabi ang iyong hidwaan kasama si William sa pagtitipon kahapon, naglalakas loob ka pa ring ipakita ang iyong mukha dito. Hindi mo ba alam na iniiwan mo ang iyong mga yop-up kahit saan sa bahay sa pamamagitan ng pagsusuot ng iyong sapatos sa loob? Isa pa, ang pangit mong bag na iyon ay napakarumi, at inilalagay mo lamang ito sa sofa. Gusto mo pa bang tumira dito o hindi? Inaanyayahan kang umalis kung ayaw mo. Huminga ng malalim na hininga si Darryl. Sa katunayan siya ang nagdumi sa bahay, ngunit hindi rin ba siya ang may pananagutan sa paglilinis ng bahay sa maraming taon? Si Darryl ay hindi nagalit, sapagkat kung iisipin niya ang mga salita ni Samantha ay mas mabilis siyang mabaliw sa daan. Si Darryl ay naglagay ng isang walang malasakit na pag-uugali at lumapit kay Lily, at kinausap siya ng may malawak ng ngiti sa labi. Mahal, ang iyong kumpanya ay nangangailangan ng 5 milyong pera, di ba? Narito ako. Wow! Si Jade na nakaupo sa gilid ay tumawa ng tawa, naagambala ang mga salita ni Darryl, at sinaman siya ng tingin. Ang taong ito ay tunay na walang kahihiyan na lampas sa pagtubos. Huwag alalahanin ang katotohanan na ikaw ay walang silbi, ngunit nais mo pa rin paalalahanan ang mga tao sa kanilang mga problema. Kailangan ni Lily ng 5 milyong pera, na kung saan ay isang basura tulad ng hindi mo matulungan, ngunit dinala mo pa rin ito. Panipi, Kabanata 7. Jade, tigilan mo na ito, mahinang bulong ni Lily matapos marinig ang pagsaway ni Jade kay Darryl. Kahapon sa taunang pagtitipon ay ipinamalas ni William ang kanyang suit, ngunit si Darryl ang tumayo at tinulungan si Lily na mapawi ang kahihiyan. Lily, you're too soft-hearted. Kung ako, hiwalayan ko na siya, malamig na sabi ni Jade. Matagal nang ikinasal sa kanya, ngunit pareho kayong hindi natapos ang inyong pagsasama. Hindi ko ginagawa kung paano mo hahawakan ang pagharap sa basurang ito araw-araw. Jade, tawag ni Darryl habang tinitigan siya ng malalim. Hindi na niya ito napigilan at gumawa ng isang hakbang pasulong. Dapat sabihin na napakaganda ni Jade, nakasuot siya ng maikling masikip na palda, inilalantad ang kanyang mga patas na binti. Ang kumpanya ng aking asawa ay nangangailangan ng 5 milyon, bakit mo ipalagay na hindi ako makakatulong? Nakangiting sabi ni Darryl, naaalala kong sinabi mo na kung makakakuha ako ng 5 milyon, tatawagan mo akong tatay. Oo, sinabi ko naman na unti-unting tumayo si Jade. Ipakita mo sa akin kung hindi mo kaya, tatawagan mo akong mami mo noon. Excuse me, casual na pag-upo ni Darryl sa isang upuan. Itinaas niya ang kanyang maruming sako ng baligtad at ibinuhos ang mga nilalaman sa mesa.
Sa sandaling ito, ang buong bahay ay tahimik tulad ng libingan. Ang mga pulutong ng mga pulang tala na may cash na ibinuhos tulad ng isang talon, ang sofa ay hindi maaaring naglalaman ng lahat ng mga ito at maraming nakakalat sa sahig. T.N., orihinal na raw na nabanggit na ibinuhos niya ang mga nilalaman sa mesa, ngunit pagkatapos ay binanggit ang sofa. Ito, napatingin si Jade sa labis na pagtataka, labis siyang namangha na wala siyang masabi kahit isang salita. All this cash, talaga bang 5 milyon? Naglakad din si Samantha na medyo kumalma na ang paunang galit nito. Ang matalik na kaibigan ni Lily na sina Jade at Phoebe ay naramdaman na hamina ang kanilang mga binti. 5 milyong pera sa mga cash note sa harap ng kanilang mga mata, ang ganoong uri ng visual na epekto ay hindi mailalarawan. Call me daddy then, nakikinig ako, sabi ni Darryl habang hinihimas ang buhok. Maya-maya ay nakabawi si Jade mula sa pagkabigla. Tumingin siya kay Darryl at minisyon, Darryl, huwag isiping hindi ko namamalayan na bibigyan ka lang ni Lily ng daang-daang salapi sa isang araw. Ang halagang ito dito, sigurado akong hindi malinis, tama ba? Ang kanyang mga salita ay nanginginig sa katawan ni Lily, mabilis siyang lumakad at hinawakan ang braso ni Darryl, at dinala sa kwarto. Pagkasara ng pinto, bulong sa kanya ni Lily na si Darryl, saan galing ang pera na iyon, galing ba ito sa maruming mapagkukunan? Panipi. Malinis ito, huwag mag-alala at gamitin ito, hiniram ko ito sa isang kaibigan, paliwanag ni Darryl pagkatapos ng taldang isang malalim na paghinga. Si Darryl ay presidente na ngayon ng Platinum Corporation, ngunit ayaw niyang ibunyag ng maaga ang kanyang pagkakakilanlan dahil may isip lamang ni Lily na siya ay maswerte. Kaibigan. Saan ka pa makakahanap ng kaibigan? Sabi ni Lily habang balisa nitong tinatapakan ang paa. Matapos ang matagal na kasal, bakit hindi ko imo na mayroon ka pang mga kaibigan? Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Darryl. Sa katunayan, pagkatapos na maalis mula sa kanyang angkan, lahat ng kanyang mga kaibigan ay iniiwasan siya tulad ng salot. Siguro dahil sa nasaktan ang kanyang yabang, Darryl. Tumalikod at naglakad papunta sa pintuan na gustong umalis. Isang kaklase mula noon ay yumaman pagkatapos magsimula ng sariling negosyo kaya pinahiram niya ako ng pera. Gamitin mo lang muna, sabi ni Darryl. Ilang hakbang palabas ng silid, maririnig niya si Lily na marahang sinabi, ibabalik ko sa iyo ang perang ito sa lalong madaling panahon. Parehong umalis ang kanyang matalik na kaibigan na sina Jade at Phoebe. Hindi man niya ako tinawag na tatay, hindi kayang maglaro ng larong ito tila. Bulong ni Darryl sa sarili habang nakaupo sa sofa at pinaglaruan ang telepono. Sa ilang mga araw na ito, ang Donghai City ay tila hindi naging payapa. Ang bawat tao'y inyo na ang pinakamalaking kumpanya ng aliwan sa Donghai City binago ang bagong boss, at hindi mabilang na mga ahensya sa advertising ay nagkaroon ng isang pakikipagsosyo sa kanila. Gayunpaman, ang bagong boss na ito ay napakakakaiba, kahit na ang mga kasosyo na nagtulungan sa kumpanya dati ay tinanggihan. Ang lahat ng mga kumpanyang ito ay hindi nais na sumuko ng madali. Dahil sa ang Platinum Corporation ay hindi nakikipagsosyo sa sinuman sa ngayon, maaari nilang mangibabaw ang malaking piraso ng cake na ito kung nais nilang matagumpay na makamit ang isang pakikipagsosyo. Ang mga dumating upang humingi ng pakikipagsosyo ay ang mga pamilya sa unang klase ang Donghai City. Hindi inaasahan na ang pangalawang klase na angkan ng Linden ay nagnanais din na humingi ng isang pakikipagsosyo. Napabalitang si William mula sa angkan ng Linden ay ipinadala dating ngunit na escort ng Platinum Corporation, ngunit hindi sila sumuko at pinadala si Lily, kung gaano kaiyahiya. Nang maghintay lang ang lahat na tawanan si Lily, isang piraso ng nakakagulat na balita ang inihayag. Sumang-ayon ang Platinum Corporation na makipagsosyo sa angkan ng Linden. Ang balitang ito ay nagulat sa buong Donghai City. Wala na ba sila sa isipan? Pakikipagsosyo sa pangalawang klase pamilya. Si Lily ay kawili-wiling nagulat, hindi pa siya nakakakilala. Ang pangulo ng korporasyon ng Platinum, ngunit sinabi sa kanya ng kalihim ng pangulo na maaari siyang pumasok upang mag-sign ng isang kontrata sa susunod na araw. Oriental Pearl Hotel, Donghai City. Ito ang pinakatanyag na hotel sa Donghai City, ang average na paggastos dito bawat tao ay nagsisimula mula sa 1,000 pera. Si Lola Linden ay pambihirang masaya ngayon. Nagbook siya ng buong hotel upang ipagdiwang ang tagumpay ni Lily at inatasan ang lahat sa angkan ng Linden na dumalo. Hindi lamang iyon, ngunit nag-imbita rin siya ng maraming panauhin. Ang pagkakaroon ng pag-sign isang kontrata sa Platinum Corporation ay napakahusay na balita kung saan nais mong ang lahat sa imo. Sa hotel, si Lily ay naging sentro ng atensyon ng karamihan habang siya ay nakaupo sa unang mesa. Sumunod si Darryl sa tabi ni Lily, ang kanilang mga upuan ay hindi pa nag-iinit nang marinig nila ang isang pasaway mula sa likuran nila. Bumangon ka, saan ka ba kabilang?
Ibigay mo agad ang pwesto mo kay Miss Yvonne. Ang pangungusap na ito ay nagmula kay William, ngunit ngayon mayroong isang batang at magandang babae na nakatayo sa tabi niya. Nang makita ang babaeng ito, tumayo si Samantha ng walang pag-aatubili at sinabi, "Mabilis na ibigay ang iyong upuan, ikaw na basurahan." Alam ni Samantha na ang babaeng ito ay hindi dapat guluhin, sapagkat siya ay panauhin ni Lola Linden, si Yvonne Young, ang batang may bahay ng batang angkan. Ang mga Youngs ay nasa anti-gang negosyo sa maraming henerasyon, napapabalitang lahat ng kanilang mga koleksyon sa kabuuan ay maaring ibenta ng hindi bababa sa 2 bilyong pera. Si Yvonne ay inanyayahan ni Lola Linden. Napansin niya si Lily mula sa unang tingin, na nabanggit na mayroon siyang isang pares ng napakagandang mataas na takong. Hindi ba iyon ang pagsamba kay Crystal? Alam ng lahat na mahal ni Yvonne ang The Worship of Crystal ngunit wala siyang pagmamay-ari. Hindi sa hindi niya ito kayang bayaran, ngunit ang The Worship of Crystal ay pandigdigan sa 99 na pares lamang. Ang pares ng takong na ito ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng isa dahil lamang sa mayroon silang pera, kailangan nilang magkaroon ng tamang mga koneksyon upang ma-access ang takong. Tumabi ka, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita si Miss Yvonne dito? Galit na sigaw ni William habang hindi nag-react si Darryl sa kanya, Si Darryl ay tila wala siyang narinig na isang salita habang nagpapatuloy sa paghimas sa ilang mga mani. Nabingi ka ba? Hindi mo ba naririnig ang sinabi ni William? Galit na sabi ni Samantha. Hindi sulit ang pagkawala kung masaktan si Yvonne dahil kay Darryl. Bagaman nagpahiram siya ng 5 milyong pera sa kanila, si Darryl ay isang basura pa rin sa puso ni Samantha. Puro swerte lang ang nakilala niya sa isang mayamang kaklase. Paano naman, ibigay mo ang pwesto mo sa ngayon, sabi ni Lily habang nakatingin kay Darryl. Okay, masayang sagot ni Darryl sa kahilingan ni Lily. Tumayo siya at naglakad patungo sa lamesa sa likuran. William chuckled at hinayla ang upuan paatras at sinabi, Miss Young, mangyaring makaupo. Ang taong iyon ay live na manugang na lalaki ng aming angkan, naninirahan ang libre sa amin ngunit kumikilos tulad ng mahalaga. Siya ay isang tanga, huwag kang maaabala sa kanya. Panipi. O sige, mahinang sagot ni Yvonne. Umupo siya at tumingin sa The Worship of Crystal. Oh, ito ay maganda. Marahil ang sinumang babae na nagsusuot nito ay mapataas ang ilang mga antas. Miss Lily, gusto kong magtanong. Hindi mapigilan ni Yvonne ang sarili. Gusto kong itanong, saan mo binili ang pares ng takong na ito? Umiti si Lily na may puso na labis na nasisiyahan. Lahat po. Inyo na si Yvonne ay isang kilalang kagandahan sa Donghai City, ngunit ngayon ang kanyang mga mata ay puno ng inggit para sa kanya. Siyempre, tuwang-tuwa si Lily. Ka-friend gifted it to me, mahinang sagot ni Lily. Ba, naaisip mo ba na ginugulo ang iyong kaibigan na tulungan akong bumili din ng isang pares? Huwag mag-alala, handa akong magbayad ng doble sa presyo para sa tulong ng iyong kaibigan. Sinabi ni Yvonne. Ang tinig ni Yvonne ay hindi malakas, ngunit ang mga taong nakaupo sa malapit ay hindi mapigil ang lumingon upang tumingin. Ang Worship of Crystal ay nagkakahalaga ng 30 milyong pera. Maaari mong sabihin na ang batang angkan ay napakayaman mula sa kanyang pag-alok na magbayad ng doble sa presyo. Kapwa sina Yvonne at Lily ay kamanghamanghang mga kagandahan, at ang pagkakaroon ng pagkakaupo sa tabi ng bawat isa ay totoong candy sa mata. Si Yvonne ay nakasuot ng isang maikling palda, ipinamalas ang kanyang pares ng patas at payat na mahahabang binti na akit sa mga kalalakihan. Pareho silang may natatanging mga katangian, na nanalo sa mga titig ng marami. Anak ko, ano pa ang iniisip mo? Mabilis na tawagan ang kaibigan mong ito, hinihimok ni Samantha habang naisip niya kung gaano kalaking pagkakataon na ito ay samalong isang koneksyon sa batang may bahay ng Young Clan. Kinagat ni Lily ang labi at tumango ang ulo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawag si Ashton Adagio, Kabanata 8. Tumagal lamang ng 3 segundo bago masagot ni Ashton ang tawag. Itinulak ni Lily ang pinjutan ng loudspeaker. Si Samantha, na tumayo sa tabi, ay nagsimulang ngumiti nang makita ang screen ng cellphone ni Lily. Mahal kong anak na babae, kaya't si Ashton ang nakakuha sa iyo ng The Worship of Crystal. Siya ay isang mabuting tao, siguraduhin na pahalagahan mo siya, aking mahal. Panipi. Sinadya itong sabihin ni Samantha ng malakas, hindi nakakalimutan ang sulyap kay Darryl. Kung ikukumpara kay Ashton, si Darryl ay walang halaga. Nabanggit ni Ashton dati na kung pakasalan siya ni Lily, handa siyang magbayad ng isang dote na 20 milyong pera. Sa kabilang dulo ng telepono, nakaupo si Ashton sa sidewalk hindi pa nakakalipas, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono, na ipinaalam sa kanya na binawi ng pamilya Darby ang lahat ng kanyang pagpopondo. Si Ashton ay nagkaroon ng pagkalungkot nang marinig ang balita.
Kung wala ang suporta ng angka ng Darby, siya ay susunod sa wala. Kasunod nito ay naialam sa kanya na nasaktan niya ang isang tao na hindi niya dapat magkaroon. Hanggang ngayon, hindi pa rin mauari ni Ashton kung sino siya. Nasaktan. Ashton, gusto kong tanungin ka kung maaari mo akong makuha ng isa pang pares ng Worship of Crystal. Tanong ni Lily sa telepono. Bagaman may pagkalubog si Ashton, pinilit niyang ngumiti nang makita na si Lily ang tumawag. Lily, ang tinutukoy mo ay ang kopya, tama. Replica. Nagpalitan ng tingin sina Lily at Yvonne. Hindi nila maaaring magkamali ang isang panggagaya para sa totoong bagay. Oo, hindi ba kita binigyan ng isang pares ng mga replika na nagkakahalaga ng 300,000? Nagpatuloy si Ashton, ngunit hindi ba itinapo ng iyong walang kwentang asawa ang pares na iyon? Ang pares na iyon ay nasa bahay ko pa rin ngayon, kung nais mo ito, makukuha ko ito para sa iyo. Panipi. Nang marinig ang mga salitang iyon, puno ng pagkalito ang magandang mukha ni Lily. Ang pagsamba kay Crystal na kasalukuyan niyang suot, hindi ba ito ang regalo ni Ashton? Maliban sa kanya, sino pa ang magbibigay sa kanya ng 30 milyong regalo? Tinapos ni Lily ang tawag at naalala ang araw na pinapunta siya ni Darryl sa trabaho, nabanggit niya na bibilhin siya sa kanya The Worship of Crystal. Sa pag-iisip na iyon, hindi mapigilan ni Lily na tumingin. Darryl. Hawak ni Darryl ang isang pares ng mga chopsticks sa kanyang kamay, habang ang iba ay hindi pa nagsisimulang kumain, malapit na niyang matapos ang kanyang pangalawang mangkok ng bigas. Lahat ng tao sa mesa na kasama niya ay tumingin sa kanya sa kabila at umupo ng malayo sa kanya hanggat maaari. Bumantong hininga si Lily. Ano ang iniisip niya? Paano si Darryl na siyang nagregalo sa kanya ng takong? Ito ay ganap na imposible. Pagkatapos ng kalahating minuto, sa wakas ay inilagay ni Darryl ang kanyang mga chopstick. Pinunasan niya ang kanyang bibig habang nakatingin kay Yvonne. Si Yvonne ay isang nakawiwiling babae. Napansin ni Darryl na nakasuot ito ng puting pulse eras sa pulso. Ito ay halata sa lahat na ang pulse eras na ito ay hindi mura, ngunit gaano karaming ang imo na ang bracelet na ito ay isang anti-gum. Ang angka ng Darby ay mayroong malawak na koleksyon ng mga antigo. Si Darryl ay nasa 6-7 taong gulang nang naiiba na niya ang pagkakaiba ng mga antik. Nang ang numero unong tagapagsuri sa mundo, binisita ni Master Stellan Smith ang angkan bilang isang panauhin, natutunan pa niya kung paano mag-appraise mula sa kanya sa loob ng 2 buwan. Ang bracelet na meron kay Yvonne ay tila Maislan. At magandang maganda, at dapat ay isang Tang Dynasty handicraft ng panahon. Kukuha ito ng hanggang 20 milyong halaga sa merkado ngayon. Lahat tahimik. Sa sandaling iyon, si Lola Linden ay lumakad papunta sa entablado, lulong labis na kaaya-aya. Mabilis, Lilibod, sabihin sa amin kung paano ka nakipag-ayos sa Platinum Corporation, walang pasensya na tanong ni Lola Linden habang nakaupo siya. Si Lily ay nakatayo ng awkward, at pagkatapos ng ilang malalim na pag-iisip sa wakas ay nagsalita. Nang marating ko ang Platinum Corporation, wala akong sinabi, ni hindi ko rin nakilala ang Pangulo, at naabisuhan ako na maaari kong pirmahan ang kontrata. Panipi. Ang mga salita ni Lily ay nagpalitaw ng galit sa karamihan ng tao. Kaya wala ring nagawa si Lily at nakuha ang kontrata. Oo, at narito naisip ko na may kakayahang gawin ito, naging swerte lang. Narinig ang mga talakayang iyon, tumayo si William at sumulong. Granny, nakapag-escort ako sa labas ng Platinum Corporation, ngunit ngayon ay nakapasok si Lily. Nararamdaman nila na taos puso kami, sa gayon ay nagpapas siya na makipagsosyo sa amin. Kahit na hindi si Lily ang nagpunta roon ngayon, may iba pa na naging matagumpay din. Malinaw na nais ni William ang isang bahagi ng kredito. Palaging pinapaboran ni Lola Linden si William, kaya't hindi nakapagtataka nang tumango siya at sumang-ayon, Lilibod, ang kredito para sa takdang aralin na ito ay hindi sa iyo lamang, ginampanan din ni William ang bahagi nito. Panipi. Natuwa si William nang marinig kung ano. Sinabi ni Lola Linden, at binigyan siya ng 90-degree bow. Granny, bilang isang anak ng angka ng Linden, handa akong magsakripisyo. Narinig ko ang mga alingaungaw na mayroong isang bagong kilalang tao sa ilalim ng Platinum Corporation na pinangalan ng Giselle Lind. Siya ay isang magandang babae, at ipinapalagay ko na gusto ng estilo ng Platinum na estilo siya. Kung ang gawaing ito ay ipinagkaloob sa aming angkan, tiyak nakikita kami ng maraming pera. Bukas handa akong kumatawan sa mga Linden upang makipag-ayos sa deal na ito. Panipi. Malaki. Tumango si Lola Linden bilang pagpuri. Hindi ka mahal ng Lola nang walang bayad. Nagpalitan ng tingin sina Lily at Samantha at hindi komportable. Ang pagtitipong ito ay inilaan upang ipagdiwang ang tagumpay ni Lily, ngunit ang limelight ay inagaw ni William sa halip.
Ngayon na ang Lindons ay nagtaguyod ng isang pakikipagsosyo sa Platinum Corporation, ang negosasyon ni William bukas ay walang alinlangan na maging isang tagumpay. Sa pamamagitan noon, ang kredito ay magiging kanya na. Kahit na nadama ni Lily na hindi nasisiyahan sa kinalabasan, nanatili siyang tahimik, kung tutuusin, si William ang paborito ni Granny. Haha, siguraduhin na kumakain kayo ng maayos, ang kapistahan ngayon ang magiging trato ko. Tawa ng tawa si William. Waiter, halika, dalhin mo ang alak. Bulalas ni William. Makalipas ang ilang sandali, dalawang taghinti sa mga damit na kipaw ang nagdala ng menu. Pagbati sir, ito ang aming listahan ng alak, ano ang nais mong paglingkuran ka namin? Kinaway ni William ang kanyang kamay, siya ay puno ng lakas at kaguluhan sa panahon ng isang masayang okasyon. Hindi na kailangan ang listahan. Magdala ng isang bote ng iyong pinakamahal na alak sa bawat mesa. Tandaan, ang pinakamahal lang. Pagkatapos ng isang maikling sandali, isang linya ng mga waiters ang nagdala ng alak. Itinaas ni William ang kanyang baso ng alak na may isang malaking ngiti. Ngayong araw ay iinom tayo hanggang sa mahulog, magsaya sa inyong lahat. Ang pagtayo ni William sa angkan ay nasa pinakamataas sa. Sa sandaling ito, halos lahat ay nais na maging nasa kanyang mabuting panig, at nag-toast sila ng kani-kanilang baso, o. Pinagsilbihan sila ng mga bilog at bilog na pagkain at alak. Napansin ni William na gumabi na at lasing na kinawayan ang kanyang kamay upang tumawag sa waiter. Dalhin mo sa akin ang singil. Magbabayad ako sa pamamagitan ng card. Si William ay nakaupo sa tabi ni Yvonne. Inilabas niya ang kanyang bank card sa paraang naisip niyang hindi mapigilan, sadyang ginagawa itong mas malakas kaysa kinakailangan. Napatingin siya kay Yvonne habang nagsasalita. Mayroon bang hindi nais na mapahanga ang isang kagandahan? Ang karamihan sa tao ay namanghanang makita ang bank card ni William. Ito ay isang Amethyst Bank Platinum Card. Ang mga nagmamay-ari ng isang card ng Amethyst Bank ay kinakailangan na magkaroon ng netong halagang hindi bababa sa 1 milyon. Upang pagmamay-ari ng isang gintong card, kakailanganin nilang magkaroon ng 5 milyon sa kanilang account. Para sa isang platinum cardholder, hihilingin sa kanya na magkaroon ng hindi kukulanggan sa 10 milyong pera. Ang kabuuang netong halaga ni William ay humigit kumulang na 30 milyon. Gayunpaman, bilang isang negosyante, ang netong halaga ay hindi katumbas ng kanilang balanse sa bangko, sapagkat ang karamihan sa kanilang yaman ay gagamitin bilang pamumuhunan, at mahirap. Gaganapin bilang cash. Naipon ni William ang 10 milyong cash na ito sa loob ng maraming taon. Natanggap lamang niya ang platinum card kahapon, natural, nais niyang ipakita ito ng kaunti. Sure sapat, kahit si Ivan Young mismo ay hindi mapigil ang tingnan ang hitsura ng card. Ang mga antek ng Young clan ay nagkakahalaga ng higit sa 2 bilyon sa kabuuan, ngunit iyon ang pera ng ama ni Ivan pagkatapos ng lahat. Bagaman si Ivan ay sinasabing mayaman at maganda, ang kanyang balanse sa bangko ay hindi sapat upang maabot ang 10 milyong pera. Kung nais niyang bilhin ang The Worship of Clystal, hihilingin pa rin niya sa kanyang ama na ibenta ang 2 mga antigo para sa cash. Ang mukha ni William ay puno ng pagtataka nang makita niya si Ivan na nakatingin sa kanya, ang puso niya ay puno ng pananabik. Tumingin si William sa waiter at sinabi, "Ngayon magbabayad ako para sa bawat mesa, maliban sa isang ito." Matapos ang kanyang mga salita, itinuro ni William ang mesa ni Darryl. Ang mga nakaupo sa mesang iyon ay may mababang kalagayan sa angkan ng Lyndon at hindi siya natatakot na mapahamak sila. "Darryl, alam mo ba kung bakit hindi ako naglalakad sa panukalang batas? Para sa'yo," sabi ni William habang tumayo at tumingin kay Darryl. "Dahil hindi mo inalok ang pwesto mo kay Miss Yvonne. Masyado kang sanay sa kalokohan mo *T. Gaano ka manggahas na umupo sa harap na mukhang walang halaga? Hindi mo nasisiyahan si Miss Yvonne, at parurusahan kita sa kanyang ngalan." Panipi. Pagtatapos ng kanyang mga salita, tumingin siya pabalik kay Yvonne. "Miss Yvonne, huwag kang mag-alala, tuturuan ko siya ng aralin sa ngalan mo. Ang bawat mesa ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 pera, tiyak na hindi ito kayang bayaran ni Darryl." Panipi. Walang imak si Yvonne at simpleng ngumiti ng mahina. Kinuha ng waiter ang card ni William at ipinagpatuloy ni William ang pagsasalita kay Yvonne. "Miss Yvonne, huwag kang mag-alala, gusto mo ang The Worship of Crystal, di ba? Marami akong mga kaibigan, ipagawa ko sa kanila ang pagtatanong at bilhin ang takong para sa iyo." Sa katunayan si William ay maraming kaibigan, ngunit lahat sila ay isang pakete ng mga rogue. Ang pag-iisip ng kakayahang makuha ang kanilang mga kamay sa isang pares ng The Worship of Crystal ay isang hanggal na panaginip. "Salamat," sinabi ni Yvonne habang nagbigay siya ng isang magalang na ngiti at marahang tumango ang kanyang ulo.
Sa sandaling iyon, ang dalawang waiters ay nagmamadaling lumakad kay William at Yumuko. Humihingi kami ng paumanhin Ginoo, tila ang iyong card ay walang sapat na pawned up. Tumipad sa galit si William. Kailangan mong maging F**king-iding ako. Mayroon akong 11 milyon sa aking card at sinasabi mo sa akin na wala akong sapat na pondo. Humihingi kami ng pasensya Ginoo, ang kabuuang bayarin ay 38.26 milyon. Kabanata siyam, haha, halos tumawa ng malakas si Darryl nang marinig ang presyo ng singil. Si William ay totoong tanga. Wala sa kanila ang may alam tungkol sa alak na inorder, maliban kay Darryl. Ito ay isang Romane County, kung alingtingi ang presyo ay itinakda sa higit sa 1 milyong pera, at higit sa 30 bote ang ipinamahagi sa paligid ng kainan. Bonibiro mo ba ako? Nagpanik si William. Tumayo siya at sinabi sa waiter, mahigit sa 300 sa amin ang mga Linden ay kumain ng higit sa 30 milyong pera. Ang average na gastos sa bawat tao ay 100,000 pera pagkatapos. Sige, ipatingin sa akin ang iyong manager. Ang dalawang waiters ay tumingin sa isa't isa nang walang magawa, wala silang pagpipilian kundi tawagan ang kanilang manager. Ang manager ay isang 30 taong gulang na binata, na nagsuot ng malinis na suit. May balak ka bang ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng iyong hotel? Humakbang si William at sumigaw sa manager habang nakaturo sa kanya. Isang average na gastos na 100,000 bawat tao. Maniwala ka o hindi, isusumbong kita sa Consumers Association. Ang manager ay hindi kahit kaunti nag-alala at tumayo lamang doon. Excuse me, sir. Ang inorder mong alak ay isang limitadong edisyon na Romane County, 800 na bote lamang ang gawa bawat taon sa buong mundo at ang presyo sa merkado ay 1.63 milyon bawat bote. Sir, binigyan ka pa namin ng isang diskwento para sa pag-order ng higit sa 30 bote. Panipi, agad na lumipad sa galit si William at kinuha ang kwelyo ng manager. Ito ay isang limitadong edisyon ng alak at mayroon kayong higit na 30 mga bote dito. Sino ang gusto ng F**king na mag-order ng bote ng alak na ito? Ang manager ay nagbukas ng peking ngiti. Bilang isang tagapamahala ng halos 5 hanggang 6 na taon, nakita niya ang maraming sikat at mahalagang tao sa paligid ng Donghai City. Gayunpaman, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na nakakakita ng isang walang kakayahan na kumikilos tulad ng mayaman. Pinigilan ng manager ang kanyang emosyon. Mabait na Ginoo, ipaalam sa akin ang malinaw tungkol sa 3 bagay. Una, sinabi mo na nais mo ang pinakamahusay na alak, at mayroon kaming mga kuha ng security camera bilang katibayan. Pangalawa, ang alak na ibinibigay namin ay sertipikadong tunay, hindi ako sigurado kung bakit ang aking boss ay may maraming mga bote ng limitadong edisyon ng alak alinman. Panghuli, mangyaring maging magalang. Panipi, thud. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, 10 o mahigit pa mabangis na mga kalalakihan ang hamarang mula sa pintuan. Nagsusuot sila ng itim na maikling manggas na kamiseta, ipinapakita ang kanilang malaking mga tato. Sila ang mga security guard ng Oriental Pearl Hotel. Bilang pinakamarangyang hotel ng Donghai City, walang nang ahas na magdulot ng gulo sa mga lugar. Alam ng lahat na ang boss ng Oriental Pearl ay nagmula sa isang magaspang na background. Walang sinuman ang maglakas loob na maging ignorante at magdulot ng gulo dito. Nanguna sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng tonika ng Chino. Suit, may hawak na baston sa kanyang kamay. Ang taong ito ay walang iba kundi ang boss ng Oriental Pearl, si Wayne Woodall. Si Wayne ay nakadamit ng isang makalumang pamamaraan, maaaring ang ilan ay mali pa sa kanya para sa isang 70 taong gulang na lalaki. Sa totoo lang, 30 taong gulang pa lamang siya. Naturally, nang dalhin ni Wayne ang mga masungit na kalalakihan na ito, nagpapanik ang mga Linden at umakyat upang humingi ng tawad. Pinagpawisan ng bala ang mukha ni William. Iyon ay si Wayne Woodall. Ang boss ng Oriental Pearl Hotel, isa sa kauna-unahang nakikipag-usap sa magaspang na negosyo sa Donghai City. Nang makita ang kanyang boss, nagsalita muli ang manager na may kumpiyansa. Kayong mga Linden ay tunay na isang pangalawang klase na angkan. Sinabi mo mismo na nais mo ang pinakamagandang alak, at ngayon ay tumatanggi kang magbayad. Hindi, hindi, bulalas ni William nang magulat siya. Magbabayad kami. Tumingin siya kay Lola Linden habang sinabi niya yon. Saan siya mahahanap ang higit sa 30 milyong pera? Kung hindi nabayaran ang bayarin, malamang naiiwan ni William ang lugar sa isang usungan. Mr. Woodall, hindi na nakaupo pa si Lola Linden, at sa ilalim ng tulong ng ilang tao, umakyat kay Wayne at Yumuko. Matanda sa edad, si Lola Linden ay mas matanda kaysa kay Wayne, ngunit sa mga tuntunin ng katayuan, hindi niya kayang masaktan ang isang lalaking katulad niya. Nagkamali ang angkan ng Linden.
Humingi ng paumanhin si Lola Linden na may pana. Ang aking apo ay bata at walang ingat, at humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Bayaran namin kaagad ang singil. Nang makita si Granny na yumuko, ang mga anak ng angka ng Linden ay nakaramdam ng pakiramdam ng hindi pag-aalboroto. Ano kaya ang nagawa nila? Walang nagtanong kay William na gawin ang ginawa niya, na nais na uminom ng pinakamahal na alak. Ang ilan sa mga mas batang miyembro ng angka ng Linden ay tumingin sa bote ng alak sa online, at sa katunayan ito ay higit sa 1,000,000 bote. Malubhang humingi rin ng paumanhin si William matapos niyang makita ang ginagawa ng kanyang lola. Ang buong angka ng Linden ay nagmamadaling subukan na maglagay ng ilang magagandang salita. Si Darryl lang ang tumayo upang mag-walk out, hindi dahil sa sitwasyon, ngunit sa halip siya ay dating kaibigan ni Wayne. Nang nagsisimula pa lang si Wayne sa kanyang negosyo, bumisita siya sa angka ng Darby upang makipag-ayos sa isang kasunduan. Sa panahong iyon, wala siyang pera o kapangyarihan, at wala sa mga Darbys ang nais na tanggapin siya, o. Sa oras na iyon, si Darryl ay 14 na taong gulang lamang, ngunit naramdaman niya na si Wayne ay napakahusay. Nagpa siya siyang mamuhuna ng 300,000 pera sa kanya, na dahilan upang mapunit si Wayne bilang pasasalamat. Sa totoo lang, higit pa ito sa isang sponsor kaysa sa isang pamumuhunan, para kay Darryl ay hindi humiling ng anumang pagbabahagi. Nangyari ito maraming taon na ang nakakalipas na halos nakalimutan niya ito. Hindi siya makapaniwala na makikilala niya ulit si Wayne sa mismong araw na ito, na nagsimula sa isang matagumpay na negosyo at naging boss ng Oriental Pearl Hotel. Tiyak na hindi siya nagkamali sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kanya sa oras na iyon. Sumuko si Darryl at sinubukang makalusot sa lugar, ayaw na makilala siya. "Hey there friend, hang on," exclaimed Wayne habang naglalakad siya papunta kay Darryl. Ang Lindons ay puno ng galit. Galit ba si Darryl? Isang simpleng paghingi ng tawad at pagbabayad lamang ang kailangan upang maayos ang bagay na ito, ngunit nagpa siya siyang tumakas sa halip. "Lily, anong nangyayari sa isip ng asawa mo? Nakakatakas," sinabi ng ilang mga kababaihan ng angka ng Linden. "Yeah, pinayuhan ka ng lahat na hiwalayan mo siya ng mabilis, ngunit hindi ka pa nakikinig. Ngayon ay sinusubukan niyang makatakas, tiyak na magagalit si Mr. Wayne, at tayong mga Linden ay kailangang magdusa ng mga kahihinatnan." Sigaw ng mga kababaihan habang nakaturo kay Lily. Samantala, kinakagat lang ni Lily ang labi. Ang anumang pakiramdam ng pagmamalaki na natitira sa kanya ay nawala sa pagtatangka ni Darryl na makatakas, mas gugustuhin niyang idikit ang kanyang ulo sa isang butas sa lupa sa puntong iyon. "Mr. Wayne," tumawag si William at mabilis na naglakad papunta sa kanya, tinuro si Darryl. "Mr. Wayne, mangyaring huwag magalit, ang taong ito ang manugang na lalaki ng aming angkan, palagi siyang walang silbi na basurahan. Ang nais niyang makatakas ay wala sa negosyo ng aming angkan. Bayaran namin ngayon ang singil. Panipi. F**k off. Ungol ni Wayne habang nakaturo kay William. Ang bumang na tinig ni Wayne ay takot kay William at nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Hindi siya naglakas loob na bumigkas ng isang tunog at tumayo doon sa isang gulugod. Si Wayne ay hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na sa buhay niya ay makikilala niya muli ang binatang ito. 7 taon na ang nakalilipas, nagkulang siya ng pondo upang masimulan ang kanyang negosyo. Wala namang handang tumulong sa kanya, tutal, isa siyang ruffian noon. Ang pangalawang batang Panginoon lamang ng Darby Clan, isang batang lalaki na may edad na 14 lamang, ang nag-sponsor sa kanya ng isang kabuuan ng pera. Binigyan siya ni Darryl ng 300,000 nang hindi humihiling ng kapalit. Si Darryl ay mayroong walang hanggang pasasalamat ni Wayne, at hindi niya malilimutan ang ginawa niya para sa kanya. Kung hindi dahil sa halagang ito ng pera, matagal nang nakatira si Wayne sa mga lansangan. Sa mga nagdaang taon pagkatapos ng kanyang tagumpay sa negosyo, si Wayne ay nagtanong sa mga tao tungkol sa binatang ito. Nalaman lamang niya na ang lalaking ito ay pinatalsik ng mga Darbys, kung saan ang kanyang kinaroroonan ay hindi na ipakita. Ngayon nakita lamang ni Wayne ang likuran ni Darryl, ngunit sapat na para sa kanya na makilala kung sino siya. "Pangalawang batang Panginoon, ikaw ba? Mayroong kaunting panginginig sa boses ni Wayne, mahirap isipin na ang isang lalaking nakakita ng maraming buhay ay mag-iingat tulad ng isang bata. Damn it! Walang paraan upang magtago," umisi si Darryl ng ngipin at humarap. "Wayne!" Thump! Sa isang iglap, si Wayne ay tuluyan ng natulala at nabulag sa lupa. "Sa wakas na tagpuan ka na, ako ay malaya para sa iyo sa loob ng 3 buong taon. Walang hanggan akong nagpapasalamat sa iyong kabutihan." Bulalas ni Wayne sa kaguluhan, luha na dam aloy sa kanyang mukha. Ang bawat tao sa Oriental Pearl Hotel ay nahulog kaagad ang kanilang mga panga.
Kagilahilalas. Ganap na nakakagulat. Ang isang boss na ang halaga ng net ay nasa bilyon-bilyong nakaluhod sa lupa, masidhing nasa sabik tulad ng isang bata. Tahimik na nakatayo roon si Darryl nang walang mga palatandaan ng emosyon. Hindi siya nagpakita ng anumang tanda ng kaligayahan o kalungkutan. Ano ang ibig sabihin nito? Mr. Wayne, anong nangyayari? Nahulog ka. Mabilis na yumuko si Darryl at dinampot, palagi ng paulit-ulit na winleng sa kanya. Anong uri ng tao si Wayne? Nang makita ang aksyon ni Darryl, naintindihan niya kaagad na ayaw ipakita ni Darryl ang kanyang totoong pagkatao. Hindi nakatayo ng maayos na sagot ni Wayne at kumalas ng maluwag. Pasensya ka na, siguro na pagkamalan kitang iba. Viewpoint 2. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang mga miyembro ng angka ng Linden ay nagbitiw din ng lunas. Napalingon na si Wayne ay hindi nakatayo ng maayos. Tama iyon, paano makikilala ng isang piraso ng basura si Mr. Wayne? Makinig ka sa akin, sabi ni Lola Linden kalaunan, habang nakatingin sa paligid ng silid kainan. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 38 milyong pera, hindi magbabayad si William ng nag-iisang halagang ito, aniya. Ang mukha ni William ay nagliwanag sa kagalakan nang marinig ang mga salita ni Granny, tunay na pinakagaling siya sa kanya. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng average ng 100,000 pera bawat tao, lahat kayong gagamit ng sarili ninyong pera para dito, patuloy niya. Sunod-sunod na tumango ang karamihan. Kahit na ang Lindons ay itinuturing na isang pangalawang klase ang kan, 10,000 na pera ay hindi pa rin isang malaking pakikitungo sa kanila. Gayunpaman, dalawang tao sa gitna ng karamihan ng tao na may isang maasim na hitsura sa kanilang mga mukha. Naturally, sila Lily at Samantha. Ang kanilang nakilala ng kumpanya ang ilang mga hamon kamakailan lamang at nalutas lamang nila ang 5 milyong issue, dahil ang kanilang pagtipid ay naalisan ng ilang araw. Lily, hindi ka maganda ang hitsura. Huwag mong sabihing wala kang sapat na pera upang hatiin ang singil. Natatawang sabi ni William. Alam niya siyempre na nasira si Lily, at sadya niyang malakas ito para masabi siya upang mapahiya siya. Nasa kanya ang lahat ng mga mata, at ramdam ni Lily na namumula ang mukha. Maya-maya lamang ay sumagot siya, ay, tuldok, hindi ko dinala ang aking bank card. Panipi, Kabanata 10, M. Laha, nakalimutan kong dalhin ang iyong bank card kung anong magandang kadahilanan. Malakas na tumawa si William at tumingin kay Samantha, Tia Samantha, nakalimutan mo rin bang dalhin ang iyo? Hahaha, hindi napigilan ng bawat isa ang kanilang mga tawa. Isang batang babae ang lumabo, malamang kinalimutan din ni Darryl ang kanyang card, ang pamilyang ito ay dumating dito upang kumain ng isang libreng pagkain. Kinagat ng labi ni Lily ang labi niya nang maramdamang wala siyang magawa. Sa sandaling ito ay sumulong si Darryl. Dinala ang card ko, yun lang. Bago matapos ni Darryl ang kanyang pangungusap, inagaw ni William ang kanyang card at ipinasa sa waiter, halika, tingnan natin kung ang card na ito ay mayroong kahit na 300,000 pera dito. Nag-aalala si Lily ng mga paa, iniisip kung paano magkakaroon ng kanyang card ng 300,000 habang binigyan lamang siya ng pang-araw-araw na allowance na 200 pera. Gagawin niyang kalokohan ang sarili niya. Nakita ni Lily na lahat ng tao sa paligid ay may hawak. Ang kanilang mga tawa, naghihintay na tawanan siya na isang biro. Sa sandaling ito, walang napansin si Yvonne na dahan-daang tumayo. Puno ng gulat ang kanyang magandang mukha. Hindi ko ito nakita ng tama. Itim na card ng Amethyst Bank. Bulalas ni Yvonne. Pinagtawanan ng tawanan ang punong posi mula sa una, ngunit ngayon ay naging tahimik ito tulad ng libingan. Ang mga salita ni Yvonne ay tila naging bato ang lahat. Ang bank card na ito ay napakaganda, ito ay all black, nakalace sa ginto, at may isang brilyante na nakaukit dito. Dalawang salita ang maganda nang nakasulat sa kanang sulok sa ibaba ng bank card, Darryl Darby. Isang itim na card mula sa Amethyst Bank. Paano naging posible iyon? Ang platinum card ni William ay kailangang magkaroon ng hindi bababa sa 10 milyong matitipid dito. Ang paglipat ng baitang ay ang card ng brilyante, na nangangailangan ng 100,000 matitipid. Ang paglipat ng karagdagang ay ang VIP card, na ang pagtipid ng cardholder ay hindi dapat mas mababa sa 500,000. Ang card na may pinakamataas na ranggo ay ang itim na card na hihiling para sa isang kabuoang 1 bilyong matitipid. Marahil sa buong Donghai City, hindi hihigit sa 3 sa mga card na ito. Walang sinuman sa venue na kasama si Wayne ang maaaring magtaglay nito. Parehong natigilan sina Lily at Samantha, wala silang masabi kahit isang salita. Ito, sticker lang ito para sa mga bank card, di ba? Isang tao sa gitna ng karamihan ang biglang sumabog. Sa sandaling ito, lahat ay guminhawa.
Ito ay dapat na ilang ident ng sticker. Ang nasabing isang hindi nagmumukhang taong hindi maaaring magkaroon ng isang itim na card. Haha, Darryl, isa kang nakakasuklam na tao, tawa ng tawa ni William. Don't mind that you're poor, but you try to act like a rich person. Darryl was not said any nothing and just smile. Tumapit si Lily at nakita na kinuha ng waiter ang card upang magbayad. Darryl, tanggalin ang sticker na iyon nang makauwi tayo, hindi ka ba nakakahiya? Gayun din, mayroon bang, sapat na pera ang card mo dito? Hindi mapigilan ni Lily na magtanong ng mahina. Tama na, naisave ko ang allowance na binigay mo sa akin araw-araw. Kasama ang ipon ko dati, sapat na, sabi ni Darryl. Ha 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 ha. Bagaman malambing ang boses ni Darryl, narinig siya ng lahat at muli silang tumawa. Matapos bayaran ang singil, umalis ang lahat sa angka ng Linden. Maingat na hinawakan ni Wayne ang braso ni Darryl at dinala sa sasakyan. Pangalawang young master, sa wakas ay makakasalubong ulit kita. Nasa sabik si Wayne, kausap si Darryl habang nagmamaneho. Saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita upang makilala ang ilang mga tao, sabik na sabik silang makita ka. Nanginginig ang mga kamay ni Wayne. Dapat sumama ka sa akin. Panipi. Fine. Sasamahan kita, mag-drive ka lang ng mabuti, panigurado kay Darryl. Anak ng isang B**, bakit ang taong ito ay nasa sabik? Ni hindi niya mahawakan ng tama ang manibela. Tumakbo ang kotse palayo at dumating sa pasukan ng isang bar. Ang pinakamarangyang bar ng Donghai City, ang Moonlit River Bar. Maaaring ipalagay na ang pinakamaliit na paggastos para sa dalawa sa bar na ito para sa isang gabi ay magiging 10,000 pera. Maraming mga marangyang kotse ang nakapark sa pasukan ng Moonlit River Bar, ang mga dumating dito sa higit pa o mas kaunti ay may ilang kakayahan sa pananalapi. Ano ang ginagawa natin sa lugar na tulad nito? Tanong ni Darryl pagbaba niya ng sasakyan. Nagustuhan niya ang mga ganitong lugar dahil sa nahanap niya ang mga ito masyadong maingay. Upang bigyan ka ng sorpresa, napangisi si Wayne. Pangalawang batang master, ang boss ng Moonlit River Bar ay isang matandang kakilala mo, si Samson Facey. Samson Facey, naalala ni Darryl ngayon. Sa una, siya ay isang pangkalahatang trabahador lamang na nagtatrabaho ng angka ng Darby. Naisip ni Darryl na mayroon siyang talino at itinaguyod siya sa isang posisyon sa pamamahala. Matapos magtrabaho ng 2 taon at kumita ng 1 halaga ng pera, umalis siya upang magsimula ng kanyang sariling negosyo. Hindi inaasahan ni Darryl na bubuksan ni Samson ang Moonlit River Bar. Hindi niya pinabayaan si Darryl. Pangalawang young master, mangyaring magtungo muna sa loob at hintayin ako sa room number 888, sabi ni Wayne habang yumukaw. Si Samson at ako ay maghanda ng sorpresa para sa iyo na tiyak na mamahalin mo. Umalis si Wayne bago hinintay na tumugon si Darryl. Bumantong hininga si Darryl at pumasok sa Moonlit River Bar. Hindi nakakagulat na sikat ang bar, kahit ang mga usher sa pasukan ay mga kagandahan. Umiti si Darryl pagpasok niya, at nakakabingi ng malakas na musika ang maririnig. Ito ay lubos na buhay sa bar, maraming tao. At ang mga kababaihan ay nagwagayway ang kanilang mga katawan sa musika sa sahig ng sayaw, Si Darryl ay naramdaman na matanda na, ang ganitong uri ng lugar ay hindi angkop sa kanya. Tama ba ang nakikita ko, hindi ba inutil itong Darryl? May nagsabi sa likuran bigla. Hindi na malayang inikot ni Darryl ang kanyang ulo at natigilan. Sa likuran niya ay may isang napakarilag na babae, nakasuot ng isang pares ng pantalong maong na jeans at mukhang mapang-akit na sexy. Si Jade yun. Ano ang dapat mong tawagan sa akin? Hindi mo ba ako tatawaging tatay? Nakangiting sabi ni Darryl. Ikaw. Kinagat ni Jade ang kanyang mga labi, siya ay labis na masaya ngayon dahil dumating siya upang makipag-ayos sa isang pakikitungo sa isang malaking kliyente. Kung maaari siyang pumirma ng isang kontrata sa kliyente na ito, kumikita siya ng kahit 1,000,000 komisyon. Sa makatuwid ay inanyayahan niya ang kanyang potensyal na kliyente dito ngayon, naghahanda na magkaroon ng kaunting inumin at pirmahan ang kontrata. Hindi niya inaasahan na makikilala si Darryl dito. Kahit na ikaw ay may isang hitsura ng hindi bibig ay maaaring pamahalaan upang makarating sa isang lugar tulad nito. Sambit ni Jade habang nakatingin kay Darryl mula ulo hanggang paa. Makatipid ng 200 pera sa 1 araw sa loob ng 1 taon, nagugugol ang lahat dito minsan. Mahalaga ba ito? Nope, Darryl laughed. I just want to know, kailan mo ako tatawaging tatay? Sa sandaling ito, isang mabangis na tao ang tumayo at lumakad sa tagiliran ni Jade at tinanong, Miss Jade, sino ito? Bakit siya nagsalita tulad ng isang idiot? Kailangan mo ba akong turuan siya ng leksyon?
Tumawa si Jade at sinabing, "Darryl, do you know who this man is beside my? He is Moonlit River Bar's head of security. If I ask him to cast you out, would you cry?" Walang pagkakamali, ang masugid na taong ito ay ang kanyang kliyente, si Harry Crocker. Ang pinuno ng seguridad ay isang pamagat lamang, ang mga nakakaunawa ay maaaring sabihin na siya ay isang bouncer, o. Pagkatapos ng lahat, ang isang lugar na tulad nito ay nakakaakit ng maraming nanggugulo. Si Harry ay bantog sa Donghai City, na may 20-30 kalalakihan sa ilalim niya upang alagaan lamang ang lugar na ito. "Payat na bata, narinig mo ba yon? F**k dito mismo," sinabi ni Harry bilang paghamak habang umusad siya. "Ano ito sa mga usher na ito? Pinapasok dito ang isang hindi nagmumukhang lalaki. Ang taong ito na nakasuot ng bargained goods ay marahil ay hindi kumita ng higit sa 2,000 sa kanyang buwan ng sweldo," ngunit siya. Naglakas loob na pumasok sa isang lugar na tulad nito. Umiti lang si Darryl, hindi niya inabala ang sinabi ni Harry at dumiretso sa room 888. Ang lahat ng mga silid dito ay salamin na salamin. Ang room 888 ay nakaposisyon mismo sa gitna, at makikita mula sa labas na ang room 888 ay nakasisilaw tulad ng isang palasyo. "Tumigil ka nga dyan," sigaw ni Harry nang makita si Darryl na naglalakad papasok sa room 888. Napagpasyahan niya na dapat narito si Darryl upang magdulot ng gulo. Ang lahat ng kagamitan sa room 888 ay gintong-ginto, at ang gastos upang magreserba at magamit ang silid na ito ay 800 bawat oras. Naupo na si Darryl sa loob, hawak ang isang tasa ng tsaa na naghahanda na uminom nito. "Hahaha, tapos na para kay Darryl sa oras na ito." Naramdaman ni Jade ang saya sa kanyang puso. Bobo ba si Darryl? Ang isang pribadong silid na ganoon ay hindi para sa isang inutil na manugang na tulad niya na maupuan. Si Jade at Harry ay nagkaroon ng chat dati at nabanggit niya na ang silid ay hindi nagamit ng kalahating taon na. Si Harry ay may isang nominal na pagkakamag-anak sa boss dito bilang kanyang ninong at anak, sa kabila nito, kahit na hindi siya naglakas loob na pumasok sa room 888. "Nabingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig?" sigaw ni Harry habang papasok sa unahan at hinawakan si Darryl sa kanyang kwelyo. "Haha, nandito si Jade na Diyosa, kung matalo ko ang asno ng punk na ito ay makikita kung gaano ako makapangyarihan, tama ba?" naisip ni Harry habang tumatawag siya. Kaagad, 20 mahigpit na kalalakihan ang sumugod sa room 888. Lahat sila ay mga bouncer sa Moonlit River Bar, o. "Ano ang nangyayari, Harry?" tanong ng mga masungit na lalaki. Tumingin si Harry kay Jade at tumawa, "Miss Jade, paano ko haharapin ang taong ito?" Panipi. Napatingin si Jade kay Darryl, wala pa rin itong pakialam na mukha. Pagkakita sa kanya ng ganito ay nagalit siya. Tinapakan niya ng paa ang kanyang mga paa at sinabing, "Tawagin mo akong mommy, tapos itapon." Panipi. Kabanata 11. Gamit ang high heels na pinalamutian ang kanyang mga paa, humakbang siya at sinabi, "Tawagan mo akong mommy," pagkatapos ay itapon siya. "N. Narinig mo ba ang sinabi ni Miss Jade, ye little bastard? Hayaan mong marinig niya ang tawag mo sa mommy niya. O kung hindi, yumanggal na si Harry." Sa sandaling nasabi niya yon, higit sa 20 mapayapang kalalakihan sa likuran niya ang umabot sa kanilang ibabang likuran at hinugot ang kanilang napapalawak na batong. "O kung hindi man, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagtitipid sa iyo ng anumang kagandahang loob. Binibigyan kita ng isang paraan palabas. Maging isang mabuting bata at tawagan ang kanyang mommy," sabi ni Harry na may ngisi at nagpatuloy. "Kung gayon, kung lumuhad ka sa ground para sa kanya at aminin ang iyong pagkakamali, papayagan kang umalis dito ligtas at maayos. Kung hindi man, ipapadala kita sa isang usungan." Panipi kudlit. Hindi mapigilan ni Jade ang pagtawa. Kumuha siya ng 2 hakbang pasulong sa kanyang mataas na takong at hinuli ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Kung sa wakas ay sumuko si Darryl at tinawag siyang mommy, itatala niya ito at ipapadala kay Lily. Paano kung hindi? Napatawa si Darryl at nagsimula. Nakatingin kay Jade pataas at baba. Nakasimangot si Jade nang makita ang paglaban ni Darryl. "Mr. Crocker, hampasin mo siya at gawin siyang email." Panipi. "Ang kasiyahan ko." Inunat ni Harry ang magkabilang braso. Isang kamay ang humawak kay Darryl sa kwelyo habang ang isa naman ay naghahatid ng mabangis na suntok. "Huminto ka dyan, ikaw B**starred. Isang ugong ang umalangaw, at ang pintuan ay sinipa ng 4 o 5 mga individual. Natigilan ang lahat matapos makita ang pangkat ng mga tao. Si Samson Facy, ang boss ng Moonlit River. Wayne Woodall, ang boss ng Oriental Pearl Hotel. Felix Blakely, may-ari ng Black Tiger Real Estate. Emily Dickel-Dinson, ang may-ari ng Posia Eleganza.
Si Siegfried Yates, ang pangkalahatang tagapamahala ng Timog Silangang Petrolyo, Donghai City. Anumang isa sa kanila ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa bilyon-bilyon, at ang taong nagsalita ng mas maaga ay walang iba kundi si Samson. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Darryl nang makita sila. Sila ang mga dati niyang kaibigan na mahirap noon ngunit, ay tumanggap ng mga pabor mula sa kanya sa nakaraan. Tila nagtapos sila sa halip matagumpay sa mundo ng negosyo. U Street asterisk starred. Samson was died by terror. How dare that be asterisk starred lay a hand on the second young master. He rushed over and slapped the hairy's face. Sampal. Praktikal na ginamit ni Samson ang lahat ng kanyang lakas sa sampal na iyon at tinakton ni Harry ang kanyang pisngi habang nagsisimula itong mamaaga. Ninong. Sumigaw si Harry at nasa bingit ng luha. Ninong, gumagawa ng kaguluhan ang manggagawang ito. Gaano katapang ang pag-upo niya sa room 888? Sampal. Sumampal ulit si Samson at umungal, kumusta naman ang trabahong magbubukid na yon? Pinukaw ka ba niya? Nahuhulog ka na sa mga tao pagkatapos masaya ang kaunting luho. Ano ang itinuro ko sa'yo? Ninong. Panipi. Walang sigaw na sigaw ni Harry at namula ang mga mata. Ngunit Ninong, ang batang ito, siya ay isang tagalabas. Bakit mo ako sasaktan para sa kanyang kapakanan? Panipi. Nang inag si Samson sa galit bago tinuro si Darryl, sinasabing, nasa labas. Hindi mo ba alam na wala ako sa kinaroroonan ko ngayon nang wala ang taong ito? Siya ang pangalawang batang guro ng pamilya Darby. Magkakaroon ka upang magtrabaho sa loob ng 10 taon upang makakuha ng isang araw na halaga ng kanyang bulsa. Ano? Natahimik agad ang buong silid. Natigilan si Harry Was. Madalas niyang marinig ang mga kwento ng kanyang ninong sa mundo para sa pamilyang Darby bago itaguyod ang Moonlit River. Ang kanyang ninong ay pinalad na pinahahalagahan ng pangalawang batang Panginoon. Huwag kailanman sa mga ligaw na pangarap ni Harry na aasahan niya ang mahirap na binata na maging pangalawang batang Panginoon ng pamilya Darby. Si Jade ay nagkagulo din. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang naging mulata ang kanyang mga binti ng walang malay na umatras ng 2 hakbang ang kanyang mesla na katawan. Nakita niya ang napakalawak na paggalang sa mga negosyanteng ito noong nakatayo sa harap ni Darryl. Paano posible, naging live-in son-in-law lamang siya. Ang natalo na iyon ay gumagawa ng gawaing bahay tuwing pupunta siya sa bahay ni Lily. Kahit na ang kanyang labahan, na karaniwang hindi niya gusto gawin, ay ipinadala sa bahay ni Lily at ibinigay sa natalo na iyon upang hugasan. Ngunit, siya ay naging pamilya Darby. Pangalawang batang master. Mr. Darryl, nagkamali ako. Malapit na umiyak si Harry. Yumukaw siya kay Darryl at humingi ng paumanhin ng labis. Mr. Darryl, sisihin mo ang babaeng ito. Bigla namang kumalabog si Harry bago tinuro si Jade. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil sa iyo nasaktan ko si Mr. Darryl. Umalis ka ngayon. Panipi. Nanginginig si Jade. Ngunit hindi pa namin nilagdaan ang kontrata. Si Jade ay nagtrabaho sa isang kumpanya ng pagsasaayos, at nagkataon na ang Moonlit River ay nangangailangan ng ilang pagsasaayos. Ito ay isang malaking proyekto na kukunin ang isang komisyon na hindi bababa sa 1 milyon kung matagumpay na nilagdaan ang kontrata. Bilang isang resulta, hindi inilabas ni Jade ang pakikitungo sa kumpanya at binalak na tanggapin ito sa kanyang personal na kakayahan. Ang isang komisyon na 1 milyong ay itinuturing na minimum at maaari pa rin siyang tumayo upang kumita ng 2 milyon. Hindi ito ang uri ng negosyong maaari lang niyang talikuran. 1 hanggang 2 milyon ang nakataya. Pirmahan mo ang pako. Namula ang mga mata ni Harry. Tinuro niya si Jade at nagmura ng malakas, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko kailanman nasaktan si Mr. Darryl. F**k ang kontrata. Sisiguraduhin ko ring magtungo sa iyong kumpanya at sabihin sa iyong boss ang tungkol sa lahat ng iyong negosyo pakikitungo sa likuran nila. Pinagbabawalan ka ng iyong kumpanya na magsolicit ng mga proyekto ng privado, kaya't umupo ka muna at maghintay para sa isang demanda. Ang magandang mukha ni Jade ay tuluyan ng pinatuyo ng kulay. Mahigpit niyang kinagat ang labi. Kung ang kumpanya na imiyo tungkol sa kanyang pribadong paghingi at dalhin siya sa korte, maswerte siya kung magbabayad lamang siya ng kabayaran. Mayroong isang tiyak na posibilidad na baka mapunta siya sa bilangguan. Mr. Darryl, sa sandaling iyon, kinagat ni Jade ang labi at lumakad kay Darryl. Hinawakan ito ang braso at niyugyug ito ng coyly. Mr. Darryl, nagkamali ako. Napakalambot ng kanyang boses na imposibleng marinig kung hindi magpapansin. Hindi niya pinangarap na humihingi siya ng balang araw sa walang kabuluhan na ito. Mahirap na isip sa kanya na siya ay yuyuko at mag-scrape sa walang pag-asa na natalo. Nanatiling walang ekspresyon si Darryl at ngumiti na nakatingin sa kanya. Hindi mo lang sinabi na gusto mo ako kay Emil at tawagin kang mommy.
Mali ako. Alam ko na ngayon na nagkamali ako. Napakagatlabi si Jade sa labi na halos damyugo ito. Ail-aimil. Mahigpit na isiniksik ni Jade ang kanyang mga kamay. Ang kanyang dangal at pagpapahalaga sa sarili ay walang kahulugan sa sandaling iyon. Yumukaw niya ng bahagya ang kanyang mga aimi at nagpatuloy sa pagluhod sa harap ni Darryl. Mr. Darryl, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Kinuha ni Jade ang pantalon ni Darryl at marahang sinabi, Mr. Darryl, kung ang aking kumpanya na amos tungkol sa aking pribadong pakikitungo sa negosyo, ang mga kahihinatnan ay talagang seryoso. Nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring iligtas ako, alang-alang kay Lily. Panipi. Oo naman, maikli na tugon ni Darryl. Ngunit ano ang dapat mong tugunan sa akin? Panipi. Tulad ng sinabi ni Darryl na, inilagay niya ang kamay sa tainga at tinitigan si Jade. Isang paglamig ang umakyat sa kanyang gulugad habang nakaluhod doon. Paano niya hindi imo kung ano ang ibig sabihin ni Darryl? Daddy? Mahigpit na kinagat ni Jade ang labi at bangulong. Namula na ang mukha niya. Si Darryl ang taong pinakamaliit niyang minamaliit. Ang simpleng paningin lamang sa kanya ay may iwan ang nararamdamang sakit. Sa puntong iyon, gayunpaman, tinalikuran niya ang halos lahat ng kanyang karangalan sa harap ng Darryl. Tutugunan mo ako ng ganyan sa hinaharap. Naiintindihan. Tanong ni Darryl na nakangisi. Tumango ulit si Jade. Gayun din, ayokong maibahin ni Lily ang aking pagkakakilanlan. Naglabas ng sigarilyo si Darryl, sinindihan, at huminga ng malalim. You know what to do, hindi ba? Oo, oo, sumagot si Jade at sumulyap kay Darryl. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ako magsasalita kahit isang salita tungkol sa nangyari ngayon. Tumango si Darryl sa kasiyahan at kumaway ang kanyang kamay na nagpapahiwatig na maaari na siyang umalis. Pangalawang batang master, nabigo akong disiplinahin ang aking. Yumukaw si Samson kay Darryl matapos umalis ang lahat. Sa parehong oras, sina Wayne, Felix, Emily, at Siegfried ay humakbang din at yumukaw. Pangalawang young master, wala tayo sa lahat ng mga taon na ang nakakalipas. Humakbang si Emily pasulong. Kung hindi dahil sa iyo, wala kami sa kung nasaan kami ngayon. Alam na nandito ka ngayon, binigyan ka namin ng regalo. Kumuha siya ng isang kahon habang nagsasalita. Ang Emily's Posia Eleganza ay dalubhasa sa mga pampaganda, at ang tatak na Posia Eleganza ay nagtagumpay sa paggawa ng isang pangalan para sa sarili nito. 3 taon na ang nakalilipas, promoter lamang siya na nagbibigay ng mga flyer sa kalye. Isang beses, sinasadya niya ang kotse ni Darryl nang hindi sinasadya, ngunit sa halip na umalis, naghintay siya. Isang buong gabi para bumalik si Darryl. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Darryl na siya ay isang taong may mabuting pagkatao at binigyan siya ng 300,000 na pera upang makapagsimula ng isang negosyo. Lumipas ang oras sa isang iglap lang at 5 taon na mula nang maganap ang insidente. Binuksan ni Emily ang kahon, sa loob nito ay naglalaman ng isang scroll. Pagkalabas niya agad nito, sumanghap ng malalim si Darryl. Ito ay isang gawa ng kaligrapya na mukhang luma na. Ang inscription ay sumulat, Wang Zizi. Iyon ba? Pangantay ni Wang Zizi. Isa, ang scroll ay gumawa ng balita matapos na ma-auction ng isang misteryosong mayamang Chino. Kami ay nagpapahiwatig na ang second young master ay mahilig sa mga antigo, kwadro na gawa, at kaligrapya, kaya't pinagsama namin ang aming pera at binili ito mula sa isang collector, tumawa si Felix habang ipinaliwanag niya. Nakatawag pansin nito nang makita ang kanyang dalawang hilera ng mga ngipin na perlas na naiiba sa kanyang balat na kayumanggi. Pangalawang young master, ang iyong kaarawan ay nasa 3 araw, tama. Ito ang aming regalo sa kaarawan sa iyo. Kaarawan. Nag-facepalm si Darryl. Nakalimutan niya ito ng tuluyan. Ang kanyang kaarawan ay nasa parehong araw ni Lola. Lyndon, na nangyayari sa loob ng 3 araw, Walang naalala ang kanyang kaarawan sa mga nakaraang taon. Ipinagdiriwang ng lahat ang kaarawan ni Lola Lyndon, at nakikinabang lamang si Darryl sa pagbabahagi ng parehong kaarawan sa kanya. Ito ay sorpresa na mayroon pa rin mga taong nakaalala ng kanyang kaarawan. Sa isa sa mga kafe ng lungsod ng Donghai, nakaharap si Ashton kay Lily. Hindi pa niya isisiwalat ang kanyang pagkalugi kay Lily. Napagpasyahan ko, Lily Bud. Dadalhin ko ang panukala sa kasal sa pamilyang Lyndon sa kaarawan ni Lola Lyndon. Malambing na tumingin si Ashton kay Lily. Tala ng tagasalin. Isa isinalin gamit ang isang romanization ng mga karakter na Chino sa pangantay, na literal na nangangahulugang peace scroll ito ay bahagi ng isang scroll na 3 gumagana sa isa, na pinamagatang 3 passages. Ting An, Hiru, at Feng Ju. Ang may akda ay si Wang Zizi at 2. Kabanata 12. Ikaw.
Sumimangot si Lily nang pag-usapan ni Ashton ang tungkol sa panukala sa kasal. Kalimutan mo, hindi pa ako diborsyado. Panipik. Bagaman si Darryl ay isang talunan, nagtrabaho siya ng husto sa nakaraang ilang taon at natupad ang kanyang mga tungkulin sa gawaing bahay. Nakatanggap siya ng isang nagsasabi sa tuwing nabigo siyang gumawa ng magandang trabaho, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Kahit na ang isang aso ay may damdamin, pabayaan ang isang tao. Kamakailan lamang ay pinahiram sila ni Darryl ng 5 milyon at pinagaan ang mga problema ng kumpanya. Bukod doon, kinailangan ni Darryl na ilabas ang lahat ng perang na ipon niya sa mga nakaraang taon upang maiwasan ang kahihiyan ng iminungkahi ni William na pumunta sa Dutch sa Oriental Pearl Hotel. Malambing na tumingin sa kanya si Ashton. Lilybug, mas mababa ba ako kay Darryl sa anumang paraan? Natalo siya. Huwag kang mag-alala, maghahanda ako ng isang malaking regalo para sa kaarawan ni Lola at binabati siya ng isang maligayang kaarawan. Masisiyahan siya sa regalo. Ipapanukala ko ang kasal pagdating ng oras at sigurado akong hindi tatanggi si Lola. Panipik, casual na hinigup ni Lily ang kanyang kape. Ang pamilya Lindons, napakahigpit ng mga panuntunan, at si Lola Lindon ang may huling pahayag. Kung kumuha siya ng lilding kay Ashton, baka mautusan kay Lily na hiwalayan si Darryl. Tunay na itinuturing ni Lily si Darryl bilang isang natalo, ngunit hindi siya ganap na walang pakialam sa kanya. Kung sa bagay, ikinasal na sila sa loob ng 3 taon, at hindi siya naglakas loob na sabihin na wala siyang damdamin sa kanya. Let me ask you something, biglang sinabi ni Lily. Ano ito? Humingi ka, Lilybud. N. Ang pares ng The Worship of Crystal na iyon. Hindi mo ako binigay ng totoo, hindi ba? Hindi mapigil ang magtanong ni Lily. Lilybud, nagagalit ako nang banggitin mo yan. Bamantong hininga si Ashton at isang mabangis na tingin ang sumilaw sa kanyang mga mata. Ang mga sapatos na binigay ko sa iyo ay ginaya, ngunit nagkakahalaga pa rin ng 300,000 pera. Itinapon sila ng talo mong asawa. Nang umuwi ako at nakita ang mga sapatos na iyon, napagtanto kong nasira niya ang mga ito. Panipi, pinakinggan ni Lily ang mga ungol ni Ashton at kinagat ng labi ang labi. Vern, pakikipag-usap tungkol sa tunay na pares ng The Worship of Crystal. Hindi ba ikaw ang nagbigay sa kanila sa akin? Mahinang tanong ni Lily. Ano? Napaatras si Ashton. Ang kanyang unang likas na hilig ay upang tumingin sa ilalim. Sure sapat, si Lily ay may suot ng isang pares ng marangal at matikas na mataas na takong. Ito ay walang iba kundi ang The Worship of Crystal. Bamuka ang kanyang bibig pagkatapos sumulyap sa mga takong. Ang pares na iyon ng The Worship of Crystal ay nasa isang iba pang antas kumpara sa mataas na antas na panggagaya na nagkakahalaga ng 300,000. Si Ashton ay maaaring isang tao, ngunit imyo niya na ang mga sapatos na iyon ay totoo. Ang mga ito ay tumingin partikular na matikas at umakma sa isang marangal na pagtingin sa sinumang babae na nagsusuot sa kanila. Tulog. Si Ashton ay gulp na galit, 30 milyon. Ang isang pares ng tunay na The Worship of Crystal ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Ang pares na iyon ay espesyal sa na ito ay limitado sa 9 na pares sa buong mundo. Ang mga walang koneksyon ay hindi makabili ng mga ito. Pledge along ito mula sa iyo. Pinindot ni Lily. Wala talaga siyang maisip na iba pa na magbibigay sa kanya ng napakahalagang bagay. Sa katunayan, maraming mga tao ang nais na ituloy siya, ngunit sa malalim na si Lily Imu na ang karamihan sa kanyang mga suitors ay mga batang mayaman lang. Maaaring sila ay mayaman, ngunit hindi sila maaaring gumastos ng 30 milyon para lamang sa isang regalo. Kumusta naman si Ashton? Sa kabila ng pagiging mapanganib pagkatapos ng pag-cut ng pamilyang Darby ng kanilang pondo, nagkaroon pa rin siya ng mata para sa detalye. Kung ang kanyang mga hula ay tama, pagkatapos ay may iba pa na nagbigay ng mga sapatos sa Lily, kahit na wala siyang lubos na ideya kung sino ang nagbibigay. Haha, meron pa bang mga taong ganyan? Hindi nagpapakilalang mga nagbibigay ng regalo. Hahaha, kaya, kung hindi mo nais na kumuha ng kredito para dito, magiging masaya ako. Tuwang-tuwa si Ashton. Umiti siya ng pisngi at pinik ang pagiging coyness. Nakuha mo ako, Lilybud. Sasabihin ko sa iyo ang totoo kung gayon. Ibinigay ko sa iyo. At talaga, tumingin sa kanya si Lily na tuliro, El bakit hindi mo inamin noong tinanong kita noon? Panipi, napakamot ng ulo si Ashton. Hindi sa ayaw kong aminin, Lilybud. Nag-aalala lang ako na pagagalitan mo ako. N. Bakit kita pagagalitan? Tanong ni Lily. Maibiging nakatingin kay Ashton kay Lily. Sapagkat alam ko sa aking puso na gusto mo ang sapatos na ito at gusto mo ito ng napakatagal. Gusto kong bilhin ito para sa iyo, Lilybud, ngunit tulad ng alam mo, 30 milyon lamang ang aming kumpanya. Kaya nga bumili ako ikaw eh. Pares ng mga dekalidad na kopya.
Gayunpaman, nang ibigay ko ang mga ito sa iyo, may pakiramdam akong hindi mo ganun kagusto ang gusto sa kanila. Panipi. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinapik ang screen ng ilang beses, pagkatapos ay sinabi, kaya napagpasyahan kong ibenta ang kumpanya at binilhan ka namin ang pares na ito. Nag-alala ako na pagagalitan mo ako sa pagiging tanga ko. Lilybug, ikaw ang moth at ikaw ang pinakamahalagang tao sa aking puso. Hindi ako tanga, mahal lang kita ng sobra. Palagi akong makakahanap ng paraan upang makuha mo ang mga bagay na gusto mo dahil mahal kita, o inabot ni Ashton ang kanyang telepono habang nagpapaliwanag siya. Ang isang larawan ay ipinakita at ito ay ang kontrata ni Ashton na umalis sa kumpanya. Napangisi si Ashton sa kanyang puso. Habang ang kontrata ay totoo, ang dahilan kung bakit pinirmahan niya ito ay dahil pinalayas siya ng pamilyang Darby at hindi na siya pinapayagan na manatili sa kumpanya. Nasa dilim pa rin si Ashton kung sino ang na-offend niya at kung bakit naging sanhi ito upang habulin siya bigla ng pamilya Darby. Sa kabilang banda, walang alam si Lily tungkol doon. Totoong naniniwala siyang nabili na ni Ashton ang kumpanya at binili siya ng mga sapatos na iyon. Bagaman ang pag-ibig niya kay Ashton ay hindi romantiko, medyo nakaramdam siya ng emosyon sa sandaling iyon at tumingin sa kanya. Ikaw, halos dumyugo ang labi ni Lily sanhi ng pagkagat niya rito. Panipi, bakit ba ang tanga mo? Panipi, hindi ako tanga. Panipi, sinamantala ni Ashton ang pagkakataon at inabot upang hawakan ang magandang kamay ni Lily. Lilybug, handa akong gumawa ng kahit ano para sa iyo. Nanginginig si Lily. Kahit na nakita niyang umiinit ito sa puso, binawi pa rin niya ang kanyang kamay at tiningnan si Ashton na may halong pakiramdam. Sa huli, kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Inilagay ni Ashton ang kanyang payat, hubog na figure mula sa likuran, Kukunan ko ang babaeng ito. Si Ashton ay may isang maliit na ngiti na parabang naiisip niya ang nakahahalina na katawan ni Lily. Moonlit River Bar. Ito ay mga edad mula ng huli na lasing si Darryl, at nawala sa kanya ang lahat ng pagpipigil sa sarili ngayon. Maaari mo pa rin tiisin ang isang patas na alkohol pangalawa. Batang guro, tinaas ni Samson ang kanyang baso at sinabi. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging second young master ulit. Tumingin si Darryl sa paligid at ibinaba ang baso. Hindi ako masigasig na matugunan tulad ng yan. Tatlong taon na ang nakalilipas, pinangunahan ng kanyang hipag na babae si Ike Darryl palabas ng pamilya. Mula sa puntong iyon pasulong, lalo siyang tumanggi sa pamagat ng second young master. Ang pag-iisip sa nangyari noon ay nagudyok. Darryl upang mahigpit ang kanyang kamao, Noon, gumamit siya ng 8 milyon upang bumili. Ang pagbabahagi ng petrolyo sa Timog Silangan, ngunit walang sino man ang naniwala na makakagawa siya ng pera mula rito. Ang kanyang hipag ay inakusahan na ito ay isang pagtatangka upang maibawas ang mga pondo ng angkan, at sa ilalim ng kanyang pasimak, pinalayas ng pamilya si Darryl palabas ng angkan. Gayunpaman, ang 8 milyon mula sa oras na iyon ay ang kanyang sariling pera sa bulsa, na naisave niya ang kanyang sarili at nabuo ang kanyang pribadong pondo. Alam na alam ni Darryl na ginawa iyon ang hipag niya sa isang kadahilanan. Mayroong dalawang mga kandidato para sa darating na patriarka ng pamilya Darby. Ang kauna-unahan na linya ay si Florian, ang nakatatandang kapatid ni Darryl. Ang pangalawa ay walang iba kundi si Darryl. Nais ng kanyang hipag na tanggalin siya upang walang ibang makikipagtalo kay Florian para sa posisyon ng patriarka. Kung ganun ayos lang kung tawagin ka naming Mr. Darby na mula sa ngayon na, tanong ni Wayne, na inagaw si Darryl pabalik sa kasalukuyan. Tumango si Darryl. Umasim ang kanyang kalooban matapos sumalamin sa nakaraan. Pagkatapos ay nakita niya si Emily na papalapit sa kanya mula sa isang tabi. Marahan niyang sinabi, Mr. Darby, may nais akong sabihin sa iyo. Ano ito? Tinapos ni Darryl ang inumin sa kanyang kamay at tumingin sa kanya. Dapat niyang aminin na si Emily ay mukhang mas kaakit-akit pagkatapos kumpara noong una siyang makilala. Sa kasalukuyan, ang kanyang negosyo ay kinuha at siya ay binuo ng kanyang tatak ng mga pampaganda, malong ang kanyang hitsura mas nakakaakit kaysa sa dati. Tungkol ito sa hipag, sabi ni Emily sa kanyang. Pakinggan natin ito. Tumango si Emily at dahan-dahang nagsimula. Nitong nakaraang taon lamang, nakipag-ugnay ang iyong hipag sa isang tao upang makipag-ugnay sa akin. Nais niyang bumili ng isang piraso ng cosmetic na limitado. Pagkatapos ko itong bilhin para sa kanya at makipag-chat sa kanya, nalaman kong hindi sinasadya na napaka-ambisyoso niya. Mahinang ngiti si Darryl. Matagal na niyang napansin kung gaano kawalang awa ang ambisyoso ng kanyang hipag. Bakit? Kung hindi ay hinahabol niya siya kung hindi dahil sa katangian niyang iyon. Sa isang mataong lugar ng Donghai City, si Lily, na naghiwalay lamang kay Ashton, ay naglalakad ng magkatabi kasama si Phoebe.
Bakit parang nakakaabala ka, Lily? Tanong ni Phoebe habang palabas sila ng isang tindahan. Umiling si Lily. Wala yun. Sa puntong iyon, ang kanyang isipan ay napuno lamang ng mga saloobi ni Ashton. Mahirap isipin na ipinagbili ng lalaki ang kanyang kumpanya para lamang mabili siya ng isang pares ng takong, oh. Nga pala, Lily, narinig mo ba ang tungkol sa tatak ng mga pampaganda na lahat ang galit ngayon? Excited na tanong ni Phoebe. Ang walang pag-iisip na si Lily ay nagpakita ng ilang interes. Ito ba ang linya ng korona ni Posia Eleganza? Oo, oo, oo. Pareho silang humadyakit. Mayroong napakaraming mga paksa na maaaring pag-usapan ng mga kababaihan, ngunit ang mga pinaka-interesado sa kanila ay mga bagay tulad ng mga pampaganda at damit. Ang isang partikular na tatak ng mga pampaganda ay nasa pansin-pansin kamakailan, at ang tatak na iyon ay Posia Eleganza. Malapit na ang araw ng mga puso, at si Posia Eleganza ay naglunsad ng isa pang serye na tinawag na linya ng Crown. Ito ay limitado sa 520 set sa buong mundo. Ang bawat set ay nagkakahalaga ng 520,000 bucks at isinasaalang-alang na maging royalty kabilang sa mga brand ng cosmetics. Bawat babae ay ninanais ito. Bagaman ang 520,000 na pera ay hindi masyadong mahal sa isang kabuuan, maraming mga mayayaman na nag-agawan upang makuha ito, at ang mga walang anumang koneksyon ay hindi talaga makabili ng mga ito. Kabanata 13. Malapit na ang araw ng mga puso, Lily. Napakagandang pagpapala na makatanggap ng isang hanay ng mga cosmetic line ng Posia Eleganza na Crown, sabi ni Phoebe kay Lily. Ikaw, patuloy kang mangarap, nakangiting sabi ni Lily. Sa kasalukuyan, ang linya ng Crown ni Posia Eleganza ay may kakaibang mataas na presyo at nalimitahan lamang sa 520 set na marahil ay nabili na. Ang mga makakabili sa kanila ay mga malalaking pamilya na may sapat na koneksyon. Ang mga mas maliliit na pamilya tulad ng Lindons ay may zero na pagkakataon na makuha ang mga ito. Sige, tama na, humadyakik si Lily. Halika at bumili ng pares ng damit. Malapit na ang kaarawan ni Granny. Kailangan nating magbihis ng maayos para sa pagdiriwang. Panipi, tumango si Phoebe, pagkatapos ay lumakad sa isang braso ng tindahan sa braso kasama si Lily. Kinabukasan, sa Platinum Corporation. Naupo si Darryl sa tanggapan ng pangkalahatang manager at tumayo mula sa sofa. Alas 2 ng umaga nang matapos ang kanilang sesyon sa pag-inom noong gabi. Hindi siya mapakali umuwi, kaya't nagpasya siyang matulog na lamang sa kumpanya. Nag-vibrate ang kanyang cellphone, at binuksan niya upang makita ang mensahe mula sa kanyang biyanan, si Samantha. Kaya ngayon natutunan mong hindi bumalik sa bahay, hindi ba? Kung hindi mo nais na manatili sa bahay, pagkatapos ay huwag kang bumalik. Kudlit. Wala pang 5 minuto matapos matanggap ang text message, nakatanggap siya ng isa pa mula kay Lily. Ang kaarawan ni Granny ay kinabukasan. Bumili ng regalo para sa kanya at huwag mo akong masyadong mapahiya. Kudlit. Inilayo ni Darryl ang kanyang telepono matapos basahin ang 2 mensahe at dinagtagal ay may narinig siyang katok sa kanyang pinto. Isang magandang babae na nakasuot ng kasuutan sa negosyo ang lumakad. Ito ang kanyang sekretarya, si Pearl Han. Pangulong Darby, nilagdaan lamang namin ang kontrata ng pakikipagsosyo sa angka ng Lyndon at nagpadala na sila ng isang tao dito, sinabi ni Pearl. Sinabi nila na nais nilang sakupin ang pagkonsulta sa imahe ni Giselle. Naghihintay na si William sa labas. Panipi, sabihin mo sa kanya na mag-scram. Kinawayan ni Darryl ang kanyang kamay at sinabing, ipaliwanag sa pamilyang Lyndon na nakansela ang kontrata. Opo, yumukaw si Pearl at lumabas ng silid. Nag-aalala si William sa labas ng pintuan. Si Lily ang nagselyo sa kasunduan, ngunit ipinasa sa kanya ni Lola Lyndon ang mga pagsisikap ni Lily sa kanya at pinadalhan pa siya upang makipag-usap sa Platinum Corporation. Haha, sinabi ng chismis na ang bagong pirmadong Giselle ng Platinum Corporation ay maganda at may isang nakamamanghang sexing katawan. Kung sumang-ayon ang Platinum Corporation na hayaan ang estilo ng Lyndons na imahe ni Giselle, tiyak na magkakaroon sila ng isang malaking kapalaran. Nangangahulugan ang tagumpay na makukuha niya ang lahat ng kredito. Mr. Lyndon, naglakad si Pearl na naka-high heels. Tiningnan siya ni William mula ulo hanggang paa. Hindi nakakagulat na ang Platinum Corporation ay isang pangunahing kumpanya para sa mga A-list na kilalang tao. Kahit na ang kalihim ng Pangulo ay napakaganda. Miss Han, bati ni William habang naglalakad siya ng nakangiti. Ano ang sinabi ng Pangulo? Kailan natin masisimulan ang paghawak sa mga gawain ni Giselle? Paumanhin, Mr. Lyndon. Umiti si Pearl. Sinabi sa iyo ng aming Pangulo na mag-scram. Ang kontrata na pinirmahan kanina ay nakansela din. Panipi. Ano? Kumalabog si William sa gulat.
Wala siya sa posisyon na ipakita ang kanyang kalungkutan anuman ang galit niya. Hindi niya kayang pukawin si Platinum Corporation. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang katamtamang ngiti, kahit na mukhang mas pangit ito kaysa sa kung iiyak siya. Bakit? Oh! Dahan-da ang ipinaliwanag ni Pearl, inilahad ng aming pangulo na si Lily ang dumating at pinangasiwaan ang negosasyon. Ang desisyon ng Platinum Corporation na makipagtulungan sa iyong kumpanya ay para lamang sa respeto kay Lily. Siya ang dapat na magpakita at talakayin ang anumang mga proyekto sa hinaharap. Walang ibang maaliw. Pagkatapos niya ng pagsasalita, maraming security guard agad na nag-escort kay William O. sa villa ng pamilya Linden. Ang matandang ginang ay nakaupo sa upuan, humigop ng malaking bibig ng tsaa, at patuloy na minasahe ang kanyang dibdib. Ikaw, ano ang sinabi mo? Tanong ng matandang babae habang nakatitig kay William. Granny, sinabi ng Platinum Corporation na hindi na sila makikipagtulungan sa amin. Ipinaliwanag ni William na may maluha na mga mata at isang umuusong ilong. Sinabi nila sa akin na mag-scram. Lola, bakit hindi makatuwiran ang Platinum Corporation? Isa sa mga dalaga ng pamilya Linden ang nagpahayag ng kanyang kalungkutan. Tama, Granny. Ang Platinum Corporation ay mayroon. Sumang-ayon na makipagtulungan sa amin. Nilagdaan na ang kontrata, at biglang nais nilang wakasan ito ngayon. Hindi ba iyon isang paglabag sa kontrata? Maaari natin silang kasuhan. Panipi. Oo, Lola. Malinaw na sinasabi ng kontrata na ang sinumang lumabag sa mga tuntunin ay kailangang magbayad ng 20 milyon na mga pinsala. Sisingilan natin sila. Marami sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya ang nagsunod-sunod na nagsalita habang sila ay nagalit. Walang ekspresyon ang matandang ginang. Ang pag-Twitter nila ay inis sa kanya at malakas niyang sinampal ang mesa. Manahimik kayo lahat. Natahimik ang lahat ng sabay-sabay. Umatras sila pagkatapos makita ang galit ng matandang ginang. O kayong lahat ay isang bungkos ng mga maliliit na bata, hindi mo ba alam na ang angka ng Darby ay nagmamay-ari ng Platinum Corporation? Ang mga ito ang pangunahing pamilya sa Jiangnan. Pwede nilang masaktan tayong lahat sa isang kurot ng daliri. Hindi ito magiging problema para sa kanila na magbayad ng 20 milyon, ngunit malakas ang loob mo upang hingin ito. Panipi. Ang bawat isa ay pipi at nagsimulang tumingin. Isa't isa, hindi masabi ang kanyang pahayag. Sa katunayan, 20 milyon ang mga mani sa Platinum Corporation, ngunit kung ang Lindons ay maglakas loob na kasuhan sila, susunugan nila ang mga tulay sa Platinum Corporation. Ang buhay ay magiging mahirap lamang mula noon. William, ano pa ang sinabi ng Platinum Corporation? Tanong ng matandang babae. Hindi nila posibleng wakasan ang kontrata ng walang anumang dahilan. Nasaktan mo ba sila? Lola, sumumpa ako sa Diyos, hindi ko sila nasaktan. Nagmamadaling lumabas si William. Granny, sinabi ng Platinum Corporation na ang naunang mga talakayan sa kontrata ay ginawa kay Lily. Sinabi nila na nakikipagtulungan lamang sila sa amin sa kabutihang loob kay Lily. Lahat ng mga negosasyong hinaharap ay dapat nakasangkot sa kanya at hindi sila tatanggap ng iba pa. And ito. Ang dosenang mga tao na naruroon ay ang gulugod ng angka ng Linden. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nagpalitan ng tingin at nakita ang gulat na reaksyon ng bawat isa. Ang Platinum Corporation ay nakikipagtulungan sa pamilyang Linden alang-alang kay Lily na nag-iisa. Paano ito naging Lily? Siya ay hindi hihigit sa isa sa mga junior ng pamilya Linden, at ang kumpanya na pinatakbo ni Lily ay ang hindi gaanong kumikita sa lahat ng mga kumpanya sa angkan. Napakahusay ba ni Lily na ang Platinum Corporation ay may mga mata lamang para sa kanya? O paliparan ng donghay? Bumaba si na Lily at Samantha sa sasakyan at sumulyap sa kanilang mga relo. Bababaan na si tatay sa eroplano, di ba Nay? Tanong ni Lily. 6 na buwan na ang nakalilipas, ang ama ni Lily na si Wentworth Linden, ay nagpunta sa ibang bansa upang magsimula ng isang negosyo. Sinabi ng chismis na mahusay ang kanyang ginawa sa panahong iyon at madalas na nagpadala ng mga maikling pag-record ng video ni Samantha ng kanyang buhay sa ibang bansa, na nagmamaneho ng mga mamahaling kotse at bumibisita sa mga matataas na tanggapan ng tanggapan. Dahil kaarawan ito ni Lola Linden, sinabi ni Wentworth na siya ay uuwi at bibigyan siya ng sorpresa. Hindi aabutin ng higit sa 10 minuto bago siya bumaba ng eroplano, sinabi ni Samantha habang naglalakad silang dalawa papasok sa airport. Palaging nakaulo ang dalawang babae saan man sila magpunta. Hindi may kakaila na ang kombinasyon ng inaanak ni na Samantha at Lily ay labis na nakakakuha ng mata. Ding ding, oh! Nakatanggap si Lily ng isang text message. Binuksan niya ito at nakita na ito ay mula kay Darryl, at naglalaman ito ng mga maikling pangungusap lamang.
Mahal, dapat mong tanggihan ang alok ni Lola kung tatawagan ka niya sa ibang pagkakataon at hilingin sa iyo na makipag-ayos sa Platinum Corporation. Ano ang balak niya? Nanginginig ang balingkinitang katawan ni Lily. Paulit-ulit niyang binalaan siya na huwag tawagan iyon sa kanya, ngunit tila wala siyang kakayahan ng simpleng pag-unawa. Bukod dito, naibigay na ni Lola Lyndon ang responsibilidad ng negosasyon sa Platinum Corporation kay William. Bakit niya hihilingin kay Lily na hawakan ito muli? Ang pagiging paborito ni Lola Lyndon kay William ay isang bukas na lihim. Si Lily ay maaaring ang nakakuha ng kooperasyon sa Platinum. Ang korporasyon, ngunit siya ay ninakawan ng kanyang pagsisikap ni William. Nag-text ba sa iyo ang natalo na yon? Tumingin si Samantha at malamig na nagtanong. Oh, tumango si Lily. Mas mahusay siya imiu kaysa sa sinumang tinukoy ng natalo na yon. Hayaan mo akong maging malinaw sa iyo. Sa sandaling iyon, huminto si Samantha sa kanyang mga track, tumingin kay Lily, at sinabi, ang iyong ama ay nasa bahay ngayon, at sa oras na matapos ang pagdiriwang ng kaarawan ng iyong lola, dadalhin ka namin ng tatay mo upang matapos ang diborsyo. Dapat mong hiwalayan mo siya. Ma, Darryl, siya. Si Lily ay nais na sabihin ang isang bagay na maganda tungkol sa kanya, ngunit pagkatapos ng pag-iisip ng ilang sandali, napagtanto niya kung gaano limitado ang kanyang bokabularyo pagdating sa pagpuri kay Darryl. Hindi sigurado si Lily sa kanyang nararamdaman kay Darryl. Ang alam niya ay si Darryl ay nakasama niya sa loob ng 3 taon, nagsumikap, at tiniis ang bawat solong reklamo. Siya ay walang kabuluhan sa kanyang pakikipagsapalaran upang mapabuti ang kanyang sarili at medyo mabuting tao bukod doon. Sapat na, huminto ka sa pagsasalita ngayon. Kinaway ni Samantha ang kanyang kamay at sinabing, kung ang natalo na ito ay hindi umalis, aalis ako. Kabanata 14. Pag-isipan mong mabuti, Lily. Isipin kung gaano ang panunuya at panunuya na dapat harapin mo mula ng ikasal ka kay Darryl, malamig na sinabi ni Samantha. Binigyan namin siya ng pagkain at damit sa loob ng 3 taon ng pagsasama namin sa kanya. Hindi bababa sa mayroon siyang karapatang bayaran ang pabor sa pamamagitan ng pagpapahiram sa amin ng pera upang makatulong sa 5 milyong kakulangan ng kumpanya. Kahit na ngayon tayo at ang gusto ko lang ay iwanan mo ang natalo. Panipi. Ma. Kinagat ni Lily ang labi. Iaiso, tinawag ako ni Ashton at sinabi na dadalo siya sa kaarawan ng iyong lola, nagpatuloy si Samantha. Sinabi niya na naghanda siya ng isang kamanghamanghang regalo na magugustuhan ng iyong lola. Maaari mong at dapat ay makasama mo siya kung ang lola ay magdadala sa kanya ng isang lilong. Panipi, habang siya ay nagsasalita, nakita niya ang isang lalaki na papalapit mula sa malayo. Nakasuot ng suit at leather na sapatos, may hawak siyang malita sa kanyang kamay. Ang tao ay si Wentworth, ama ni Lily. Pumunta si Lily at Samantha upang salubungin siya. Ang pamilya ng 3 pagkatapos ay nagchat at tumawa hanggang sa paglabas ng airport. Bumalik sa bahay, nagluto si Samantha ng masaganang pagkain. Karaniwang tungkulin ni Darryl ang pagluluto at matagal na siyang hindi nagluluto, kaya't hindi nakakagulat na mapanatili niyang maayos ang kanyang hitsura sa kanyang edad. Sa hapagkainan, tinanong ni Samantha si Wentworth kung kumusta ang buhay sa ibang bansa. Sinabi ni Wentworth na ang kanyang buhay ay hindi nakaka-interes, maliban sa 3 pagkain sa isang araw sa mga high-class hotel at pang-araw-araw na talakayan sa negosyo kasama ang pinakamayamang mga lalaki sa rehiyon. Na-hype niya ang kanyang mga kwento, at sa pagsasalita niya, kumuha siya ng cheque at isinulat ito bago ibigay kay Samantha. 50 million. Umiti si Samantha mula sa tainga nang makita ang cheque. Hahaha, ang ating mga araw ng pagdurusa ay sa wakas ay natapos na. Lumabas siya ng 50 milyong cheque na parang wala. Narinig ko ilang araw na ang nakakaraan na ang iyong kumpanya ay nahaharap sa ilang mga problema, Lilibud. Isang bagay tungkol sa kakulangan ng 5 milyon. Tumingin si Wentworth kay Lily at sinabi, nag-aalala ako sa iyo nang tawagan ako ng iyong ina noong isang araw, ngunit sa oras na iyon, ang aking mga pondo ay nakalagay pa rin sa stock market. Walang paraan na maaaring makatulong ako sa iyo, ngunit mabuti ang lahat ngayon. Inilagay ko na ang pera. Sumulat si Wentworth sa isa pang cheque habang nagsasalita. Narito ang isa pang cheque para sa 50 milyon. Tumawa si Wentworth at sinabing, nga pala, ang cheque na ibinigay ko sa iyo ay hindi maaaring makash agad. Magagawa mo lang ito sa 1 linggo dahil ang cheque ay tatagal lamang epekto pagkatapos kong umalis sa bansa, L. Mayroon bang tulad na kinakailangan? Binili ni Samantha ang kanyang mga pahayag sa kabila ng pagkakaroon ng ilang pag-aalinlangan at paulit-ulit na tumango ng nakangiti. Sa wakas, muli silang makabangon matapos ang mahabang pagtitiis. Sabik silang malaman kung may maglakas loob bang magmura muli sa kanila sa kaarawan ni Lola Lyndon. Ding ding!
Masayang nagkukwentuhan ng malayo ang pamilya nang biglang nagring ang telepono ni Lily. Matapos ang sulyap sa caller ID, nagkatinginan ang buong pamilya. Isang tawag mula kay Lola Lyndon. Anong problema? Sabay tanong ni Samantha. Ang matandang ginang ay personal na namamahala sa lahat ng mga gawain ng angkan ng Lyndon at sa makatuwid ay napuno ng trabaho bawat solong araw. Kadalasan ito ay matatanda ng pamilya Lyndon na palaging nakikipag-ugnay kay Lola Lyndon. Hindi niya tinawag ang kanyang mga junior noong nakaraan, lalo na pagdating kay Lily, dahil ang huli ay may pinakamababang katayuan sa mga juniors ng pamilya Lyndon. Beats me, sagot ni Lily habang sinasagot ang tawag at binago ang mode ng loudspeaker. Lilybud, ang boses ng matandang babae ay nagmula sa kabilang bahagi ng telepono. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili upang simulan ang isang tawag sa isang taong mas bata sa kanya, siya ay ganap na naiwan ng lahat ng mga pagpipilian. Nilinaw ng Platinum Corporation na ang anumang mga talakayan sa negosyo sa hinaharap ay dapat nakasangkot lamang kina Lily at Lily. Ito ay walang kabuluhan para sa iba na hawakan ang negosasyon. Lilybud, nais kang hingi ni Granny ng isang pabor. Pagpapatuloy ng matandang ginang, natulala silang tatlo matapos marinig ang pangungusap na iyon. Si Lola Lyndon ay namamahala sa lahat sa loob ng maraming taon. Kailan pa siya humiling sa sinuman ng mga pabor? Nagmamadaling sinabi ni Samantha, Ma, ano ang nangyayari? Mangyaring sabihin lamang sa amin kung ano ang kailangan mo. Oh, gusto kong tanungin si Lilybud, ang matandang ginang ay tumahimik sandali, ngunit sa kalaunan ay nagpatuloy, nais kong hilingin sa kanya para sa kanyang pabor na makipag-ayos sa Platinum Corporation upang sakupin ang konsultasyon ng imahe ni Giselle. Panipi, natarante si Samantha, inabot na ng matandang babae ang responsibilidad kay William. Walang alinlangan na si Lily ang nakipag-ayos sa deal ngunit pinayagan si William na kunin ang kredito. Bakit kaya, ibabalik muli ng matandang ginang ang responsibilidad kay Lily? Bagaman humagulgol ang puso ni Samantha sa kawalan ng katarungan, ngumiti pa rin siya. Huwag mag-alala, Nay. Sasabihin ko kay Lilybud na pumunta doon mamayang hapon. Kung sa bagay, ang lola ang pinuno ng pamilya. Si Samantha ay na-flatter na tatawagan sila ng matandang babae at magmamakaawa sa kanila na may pagsusumamo na tono. Walang dahilan upang tumanggi. Sa kabila nito, may panginginig na lumapit sa katawan ni Lily. Nagpadala lamang si Darryl ng isang text message sa kanya, sinasabihan siyang tanggihan kung tumawag ang matandang babae. Paano malalaman ni Darryl na tatawagan siya ni Lola? Siya ba ay isang manghuhula? Mahigpit na kinagat ng labi ni Lily. Walang kamalayan sa paggana ng panloob na pag-iisip, kinuha niya ang telepono at sinabi, humingi ako ng paumanhin, Lola, ngunit tumanggi ako. Dahil nabigyan mo na ang gawain kay William, dapat siya ang makipag-ayos. Oh, ikaw, labis na nagalit ang matandang babae. Naging matigas ang ulo mo ngayon, hindi ba, Lilybud? Naniniwala ka bang mabibigo ang Lyndon sa pag-secure ng pakikipagsosyo sa Platinum Corporation nang wala ka? Gaano katapang ang yabang mo? Natapos na ni Lily ang tawag bago matapos ang pagsasalita ng matandang babae. Bumalik sa hapagkainan, nagkatinginan sina Samantha at Wentworth, kasunod ang dating paglabas. Lilybud, anong ginagawa mo? Tandang padamdam, Ellie, si Samantha ay galit na galit na sinabog ang mesa. Paano natin mabubuhay ang ating mga araw sa angkan ng Lyndon pagkatapos na mapahamak ang matandang ginang? Si Lola ay bahagyang kay William, ngunit hindi mo maitatanggi na may kakayahan si William sa kanyang ginagawa. Hindi mo ba ipapakita sa kanya anumang paggalang, ngayon na itinabi niya ang kanyang kaabangan sa pamamagitan ng pagtelepono sa iyo at aslong ka upang makipag-ayos? Oh, mahigpit na kinagat ng labi ni Lily dahil nauna nang nagpadala ng text message sa kanya si Darryl. Ang kanyang proseso ng pag-iisip ay isang misteryo sa kanya at nagtaka siya kung bakit, sa maikling sandaling iyon, naniniwala siya sa mga sinabi ni Darryl at tinanggihan ang matandang ginang. Pakikinig sa mga reklamo ni Samantha, tahimik na inilabas ni Lily ang kanyang cellphone at absent-mindedly sent a text kay Darryl, tinanggihan ko ang matandang ginang, ano ang susunod kong gagawin? Tinawag ng lahat na isang talunan si Darryl, at ikinagalit ito ni Lily sapagkat naramdaman niya na wala siyang ginagawa upang subukan at mapagbuti ang kanyang sarili. Maging ito ay maaaring, ang kanyang kamakailang pagpunta sa on ay isang bagay ng isang pag-usisa, dahil tila na parang Darryl patuloy na tumutulong sa kanya sa kritikal na sandali. Ang kanyang walang malay isip ay nawala hanggang sa upang simula ng pagsunod sa mga salita ni Darryl. Tumunog ang telepono hindi nagtagal at sumagot si Darryl ng ilang mga maikling pangungusap, ang matandang ginang ay magpapatuloy sa pagmamakaawa sa iyo at patuloy kang tatanggi. Hindi kinikilala ng Platinum Corporation ang sinumang maliban sa iyo. Tiwala sa akin. Kudlit.
Naramdaman ni Lily ang hindi maipaliwanag na seguridad matapos mabasa ang kanyang huling dalawang salita. Bigla na lang sinagad ni Samantha ang kanyang telepono. Perpekto. Tinanggihan mo ang matandang ginang. Si Darryl ang nagsabi sa iyo na gawin iyon, tama. Nanginginig ang dibdib ni Samantha habang itinuturo kay Lily at lambasted, nababaliw ka ba? Naniniwala ka ba talaga sa mga sinabi ni Darryl? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti mong hiwalayan mo siya pagkatapos ng kaarawan ni Lola. Oh, ma, nahulaan ni Darryl na tatawagan ako ni Granny, protesta ni Lily. Lalong nagalit si Samantha at sinampal ng husto ang mesa. Mark my words, Darryl is a good for nothing. Tingnan mo sa iba pa. Mayroon bang ibang tao na mayroong manugang na katulad niya? Mayroon bang pamilya na walang manugang na nagkakahalaga ng 10 milyon? Lalo siyang nabulabog habang nagsasalita at ang kanyang galit ay sumiklab sa simpleng pagbanggit kay Darryl. Sa hapon, ipinadala ni Lola Linden si Stephen Linden upang hawakan ang negosasyon. Si Stephen ay isa sa mga tumatayong individual sa gitna ng nakababatang henerasyon ng pamilya Linden at ang kanyang katayuan ay pangalawa lamang kay William. Gayunpaman, sa huli, hinabol siya ng mga security guard mula sa Platinum Corporation bago pa man magkaroon ng pagkakataong makapag-usap. Ang matandang babae ay nagsimulang magpapanik nang bumalik si Stephen. Ano ang nangyayari si Lily ba ang tanging tao na tatanggapin ng Platinum Corporation? Si Lola Linden ay nakaupo sa upuan at sunod-sunod na pinausok ang kanyang mga sigarilyo. May plano ako, Granny. Noon lumakad si William at sinabi, Granny, ang hula ko, nagawa lang ni Lily na isecure ang kontrata dahil sa kagwapuhan niya, postulate ni William. Mula doon, makikita natin na ang pangulo ng Platinum Corporation ay isang pambabae lamang. Hindi lamang si Lily ang magandang batang babae sa aming pamilya. Napakaganda rin ni Elsa, kaya't bakit hindi mo siya hinayaang pagbaril? Sa katunayan, dalawang kababaihan sa pamilya Linden ang malawak na kinilala sa kanilang kagandahan. Ang isa ay si Lily, at ang isa ay walang iba kundi si Elsa. Batay sa kanilang edad, kailangan pang harapin ni Lily si Elsa bilang kanyang nakatatandang kapatid. Sumang-ayon ang lahat sa mungkahi na iyon. Ang mga pahayag ni William ay may katuturan, at natitiyak nila na ang pangulo ng Platinum Corporation lamang ang kinagusto sa kagandahang hitsura ni Lily. Umaga kinaumagahan, si Elsa ay nagtungo sa Platinum Corporation ng mag-isa. Si Elsa ay hindi may kakaila na nakamamanghang, siya ang creme de la creme at ako sa parehong katawan at hitsura ng katawan. Kabanata 15, nakasuot ng isang suot na sheath, si Elsa ay nakatayo sa pasukan ng Platinum Corporation. Hindi lamang siya kaakit-akit at kaakit-akit, ngunit maraming mga paparazzi din ang kumuha ng larawan niya at ipinapalagay na siya ay isang bagong sumisikat na bituin. Kahit na ang security guard ay inakala na si Elsa ay isang tanyag na tao at maingat na hindi siya pipigilan. Pumunta siya hanggang sa tanggapan ng Pangulo, nasasabay ang paglabas ni Pearl nang malapit na lamang siyang kumatok sa pinto at pumasok. Ibubuhos ni Pearl ang tsaa para kay Darryl sa oras na iyon. Sa sandaling binuksan niya ang pinto at nakita si Elsa, agad niyang pinatalsik ang huli mula sa gusali pagkatapos ng imuwing na siya ay pinadala ng pamilyang Linden. Mayroon bang sinumang hindi amuho Elsa? Bilang isang kilalang kagandahan sa Donghai City, marami siyang suitors at palaging tinanggihan sila. Gayunpaman, sa araw na iyon, siya ang nakaranas ng pagtanggi, at nakadama siya ng matagal na hindi kasiyahan. Ang matandang ginang ay hindi mabalisa nang malaman niya ang nangyari. Kinabukasan, sa villa ng pamilya Linden. Kaarawan ni Lola Linden at buhay na buhay ang villa. Bumalik ang mga miyembro ng pamilya anuman ang kinaroroonan nila at ang balita ng 70th kaarawan ni Lola Linden ay nag-ikot din sa buong Donghai City. Tikas lamang na mag-imbita ng maraming tao sa kanyang 70th kaarawan. Bagaman ang pamilya Linden ay isang pangalawang rate na pamilya, mayroon pa ring bilang ng mga tao na naimbitahan sa piging ng kaarawan. Isang fleet ng mga kotse ang nakita na nakaparada sa labas ng villa ng pamilya Linden. Sa harap ng isang Land Rover ay nakatayo sina Lily at Samantha, nakapwa nakatingin sa kanilang relo. Sa lalong madaling panahon, nakita nila ang isang electric bike na dahan-dahan. Nang huminto na ang sasakyan, nagmadali si Darryl. Nagkaroon ng traffic jam. Masamang traffic jam, hinihingal na paliwanag ni Darryl. Damn it! Itutulak sana siya ni Pearl doon, ngunit ang trapiko ay masyadong masikip. Matapos ma-stalk ng higit sa isang oras sa viaduct, agad niyang kinuha ang electric bike mula sa trunk. 2/10. At sinakay ito habang ang piging ay malapit nang magsimula. Tulad nito, ang Lindons ay isang kilalang pamilya na nag-uudyok sa maraming mga bisita na tumingin at magsimulang tumawa nang makita nila ang isang tao na nakasakay sa isang electric bike. Tingnan mo, hindi ba yon si Darryl?
Ang manugang ng lindons. Taya mo siya. Haha. Tulad ng isang tusok, maswerte siyang nagpakasal sa isang kagandahang tulad ni Lily. Haha, wala kang imo. Narinig kong natutulog sa sahig ang batang ito kahit na 3 taon siyang nakatira kay Lily. Haha, maraming mga junior mula sa pamilyang White ang nagtipon-tipon upang magbutang bulungan. Ang Whites at the Lindons ay nagpapanatili ng mabuting ugnayan sa maraming henerasyon at naiugnay sa pamamagitan ng maraming pag-aasawa. Sa gayon nagkaroon sila ng matalik na kaalaman sa pamilya Lyndon. Medyo nahihiya si Lily matapos marinig ang malakas na talakayan na yon. Sinabi niya kay Darryl, maaari mo bang iparada ng medyo malayo ang bisikleta sa susunod? Hindi mo ba napansin na maraming mga bisita dito? Walang pakialam na tumango si Darryl. Galit na galit si Samantha nang makita ang ugali niya. Napakahalagang araw nito, ngunit nagsusuot pa rin siya ng mga damit na pangkalye. Paano siya naging walang hiya? Oh, inihanda mo na ba ang regalo ni Lola? Tanong ni Lily sa isang low voice. Opo. Tumawa si Darryl at kumuha ng isang napakasyabiluking kahoy na kahon. Ikaw, humakbang si Lily matapos makita ang kahon. Anong iden ng Reg along ito? 70 kaarawan ni Granny ngayon. Hindi mo lang siya mabibigyan ng basura. Hindi ito basura, maikling sagot ni Darryl. Hindi basura. Ang kahon na iyon ay praktikal na nasira. Hindi na mahawakan pa, itinuro ni Samantha kay Darryl upang sampain siya, naputol lang ng isang boses. Tinatawag ang lahat ng mga anak ng pamilya Lyndon na batiin ang lola ng isang maligayang kaarawan. Sa sandaling natapos ang tao sa kanilang mga salita, daan-daang mga tao mula sa pamilyang Lyndon ang nagsiksik sa villa. Tumingin si Samantha kay Darryl. Pinigilan niya ang balak niyang pag-alitan siya at nagmamadaling pumasok. Sa sandaling iyon, ang mga panauhin ay nakaupo na sa loob ng villa. Ang matandang ginang ay nakadamit sa isang napakamaligaya na pamamaraan. 4/10. Siya ay nakaupo sa pangunahing upuan at mukhang hindi kapani-paniwala masaya. Pangulong son ng Skybrook Group, mangyaring sumulong at mag-alok ng iyong mga kahilingan sa kaarawan. Ang host ay mayroong isang mikropono at tumawag. Isang lalaki na nasa edad na ang lumakad. Siya si Albert son, na nagkakahalaga ng daan-daang milyon at nagkaroon ng napakahusay na ugnayan sa matandang ginang. Sinundan siya ng kanyang babaeng kalihim, na may hawak na isang malaking kahon sa kanyang kamay. Haha, may you have a blessed birthday and a long life, Lola Lyndon. Tumawa si Albert at binuksan ang kahon. Narinig ang mga hingal mula sa buong paligid. Ito ay isang cloisonne mula sa dinastiyang Qing. Ang cloisonne, nakilala rin bilang cloisonne enamel, ay nagtataglay ng isang marangal na kasaysayan. Ang vase sa harap niya ay mukhang mula sa Qianlong period. Sa unang tingin, lumitaw na ito ay isang premium na item na may halagang malamang na hindi mas mababa sa 1 milyon. Ang ganoong respeto, 1 milyong dolyar na regalo sa kaarawan. Sige, sige, Pangulong Son, mangyaring magkaroon ng upuan. Hindi mo na kailangang gastusin ng labis sa susunod. Lagi kang maaalala ng aking puso. Salamat, Pangulong Son. Tuwang-tuwa ang matandang ginang na tumango siya ng paulit-ulit at hindi man lang niya maisara ang kanyang bibig. Oh, tulad ng lahat ng tao na inyo, nagustuhan ni Lola Lyndon ang mga antigo at gusto niya ang regalo. Pagkatapos nito, ang lahat ng iba pang mga regalo ay mukhang mas malinaw sa paghahambing. Hanggang sa lumitaw si William na ang lahat sa mga tagapakinig ay nagbigay ng buong pansin. Narinig ng lahat na si William ay magpapakita ng napakahalagang regalo para sa kaarawan ni Lola Lyndon. Kung sa bagay, siya ang paborito niya. Hawak ni William ang isang kahon, pagkatapos ay isinuot ang kanyang buhok bago maglakad papunta sa gitna at yumuko kay Lola Lyndon. Lola, ako, si William Lyndon, sa pamamagitan nito ay hinihiling ko sa iyo ang isang mahaba at masaganang buhay. Umisi si William, walang pakialam sa sinabi niya. Ang nag-iisa nilang focus ay ang kahon sa kanyang kamay. Ang kahon ay hindi ganoon kalaki, ngunit ito ay buong berde at ginawa mula sa pinakamataas na kalidad na jade. Napaka maluho, isang kahon ng regalo na gawa sa purong jade. Nagbigay ng mahabang pagsasalita si William bago siya tuluyang umabot sa puntong iyon at naipit ang mga daliri. Ang mga ilaw sa loob ng unang maliwanag na silid ay agad na namatay. Ang mga kurtina ay iginuhit din at ang silid ay sumubsob sa ganap na kadiliman. Ang karamihan ng tao ay naging hindi mapakali ng tiniyak ni William, huwag magpanik, lahat. Ang regalo ko kay Granny ay nangangailangan ng ilaw upang patayin. Habang sinabi niya yon, mabilis niyang binuksan ang kahon ng jade na naghihikayat ng mga hininga. Mayroong isang kamauna kasing sukat ng gabi na nagniningning na perlas sa loob ng kahon ng jade. Nang lumitaw ang perlas na nagniningning sa gabi, hindi ito nagniningning tulad ng araw, ngunit ito ay kasing liit ng 8 o 9 na kandila.
Magkano lang ang gastos ng malaking piraso ng Nightening Pearl na ito? Malamang paitaas ng 2 milyon. Okay, okay, okay. Tumawa ang matandang babae. William, hindi pinatalo ni Lola ang iniimbitahan mo. Panipit, ang lahat ay sumali sa palakpakan. Ang kanyang regalo ay walang kamanghamanghang. Ang napakalaking perlas na nagniningning sa gabi ay isang bagay na pambihira sa Donghai City. Sa sandaling iyon, gayunpaman, hindi sinasadya ni Darryl na tumawa ng malakas. Haha, sinusubukan ba ni William na maging nakakatawa? Ang iba ay maaaring hindi magkaroon ng mata para dito, ngunit maaaring makita ni Darryl na ang nagniningning na perlas na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 10,000 pera. Maliwanag na gawa ng tao ito. Mayroon bang anumang kayamanan na hindi kailanman natagpuan ni Darryl sa paglaki sa pamilyang Darby? Ang tanggapan ng pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya ng pamilya ay mayroong isang kamao na may sukat na perlas na kumikinang sa gabi. Ang perlas na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon. Bagaman hindi ito mahal, ang pera lamang ang hindi makakabili nito. Ang mga likas na perlas na kumikinang sa gabi ay palaging itinuturing bilang hindi mabibili ng salapi. Sa mga sinaunang panahon, emperador at emperador lamang ang may-ari ng gayong mga perlas. Dahil mataas ang pangangailangan para dito, ang ilang mga malademonyong individual ay gumagamit ng mga kemikal upang artificial na pagsasama ng mas maliit na mga perlas upang gawin itong malaki. Madaling makita ang mga sintetikong night shining pearl, nakadikit ito sa gitna. Ang mga bakas ng pandikit sa perlas ni William na nagniningning sa gabi ay masyadong halata. Anong pinagtatawanan mo? Sa sandaling iyon, tumalon si William at sumigaw kay Darryl. Para sa isang maikling sandali, ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Darryl. Paumanhin, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tinakpan ni Darryl ang kanyang bibig. Ang iyong perlas ay sobrang peke lang. Panipit, ikaw, anong impyerno ang sinasabi mo? Namula si William at sumigaw. Hiinyo na ang Night Shining Pearl ay peke, ngunit walang sinuman mula sa pamilyang Linden ang nakakita ng isa pa dati. Sa makatuwid, walang sinumang naruroon ang maaaring sabihin ang tunay na produkto mula sa peke. Ang komento ni Darryl na ito ay peke ay nagsilbi lamang upang madagdagan ang pagkabalisa ni William. Itigil ang kalokohan mo, Darryl. Panipi, bahagyang hinubad ni Lily si Darryl. Si Darryl ay mabibiktima kung paipukihin niya si William. Sure sapat, uminis si William, ako ay isang manugang na lalaki. Makakakuha ka lamang ng 200 pera araw-araw para sa iyong pera sa bulsa. Naiintindihan, hindi mo malalaman kung ano ang isang night shining pearl. Hindi ako makikipagtalo sa iyo, ngunit gusto kong malaman kung anong reg along ibibigay mo kay Lola. Tehim na sumulyap si William at nakita si Darryl na may hawak na basag na boxen sa kanyang kamay. Haha, napakashabi ng kahon na walang halaga. Hindi rin nagsalita si Darryl, ngunit talagang hindi niya napigilan ang sarili na tumawa. Sa isang tabi, galit na galit si Samantha bago tumingin kay Darryl at binalaan, "Jay, lumabas ka rito kung hindi ka titigil sa pagtawa." Kabanata 16. Matapos ang higit sa kalahating oras sa paglaon, halos lahat ay nagpresente ng kanilang mga regalo sa matandang ginang. Bagaman hindi lahat ng regalo ay mahal, malayo rin sila sa murang, dahil ang karamihan ay hindi nagkakahalaga ng mas mababa sa 200,000 na pera. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang regalo ni Elsa ay napakahalaga rin. Ang mga ito ay isang pares ng jadeite bracelets, kung saan ang kalidad ay maaaring inilarawan bilang walang kamali-mali. Ang ganda nito ay lampas sa salita. Matapos itong makita, mahal na mahal ito ni Lola Linden at paulit-ulit na pinuri si Elsa. Matapos matanggap ang mga bracelet na jadeite, sinabi ni Lola Linden sa lahat, "Siya nga pala, si Elsa ang panganay sa aming nakababatang henerasyon ng aming pamilya Linden at napakaalaga. Wala siyang kasintahan sa ngayon, kaya kung nais ng sinuman sa inyo na imungkahi ang pag-aasawa, mangyaring maging panauhin ko." Siyempre, ang mga nais na gawin ito ay hindi maaaring maging matigas ang ulo at mapigilan. Pagkatapos ng lahat, kung nais mong maging asawa niya, dapat ikaw ay material na asawa. Namula ang kutis ni Elsa mula sa pamumula sa sinabi ng matandang ginang. Marami sa mga panauhin na naroon ay nakadama ng tukso. Si Elsa ay maganda at sinakop ang isang mataas na katayuan sa pamilyang Linden. Siya ay halos nasa antas ng diyosa. Sa sandaling iyon, si Elsa ay nakaupo sa tabi ni Darryl dahil ang mga upuan para sa kaarawan ng kaarawan ay nakaayos ayon sa hierarchy. Maaaring isaalang-alang ng isa si Darryl isang maswerteng tao na nasandwich sa pagitan ng 2 magagandang mga kababaihan, kasama si Lily na nakaupo sa kanyang kanan at si Elsa sa kanyang kaliwa. Tumango si Darryl sa sarili nang ilabas at regaluhan ang bracelet kanina.
Nakakatuwa ang bracelet na ito, tila nagbubulungan si Daryl sa sarili, Ice Green Lauhang Imperial Jade. Magandang bagay. Ang Ice Green Lauhang Imperial Jade ay ang pangalan ng isang bihirang at magandang-maganda na jadeite. Ito ay natural na gawa sa pinakamahusay na kalidad, lubos na translucent, lubos na kininis sa pagkakayari, maislan sa pagpindot, at kapansin-pansin na kaakit-akit. Ang mga pulse eras ay tinatayang nagkakahalaga ng hindi kukulanggan sa 400,000 bucks. Naupo si Elsa nang marinig ang ungol ni Daryl. Kumunot ang mga kilay niya at hindi niya mapigil ang lumingon sa kanya. Siya at si Daryl ay mga tao ng dalawang mundo, tulad niya. Ay isang mataas na diyosa habang siya ay isang mahirap na manugang. Napagtanto niya na hindi pa siya nakikipag-usap sa kanya noon mula nang mag-asawa siya sa pamilyang Linden. Gayunpaman, sa puntong iyon, hindi mapigilan ni Elsa na magtanong sa pag-usisa, "You know that it's an Ice Green Lauhang Imperial Jade." Daking gulat ni Elsa. Walang sinuman sa pamilya Linden maliban kay Daryl ang nakilala ang mga Brussels na jadeite at mga pinagmulan nito. Tumango siya at tinanong, "Magkano ang nagastos mo sa mga pulse arrows?" 600,000, sagot ni Elsa. Umiling si Daryl. "Ito ay sobrang presyo. Pinakahalaga ito sa higit sa 400,000 na pera." Ang kuryosidad ni Elsa ay nabuo. Ang mga pulse arrows ay naibenta sa kanya ng isang malapit na kaibigan na nag-angkin na hindi kumita mula sa pagbebenta. Ipinaliwanag ni Daryl sa isang mababang tinig, "Maraming mga kadahilanan na dapat isaalang-alang kapag sinusuri ang isang piraso ng imperial na jade, kadalisayan, kulay, pagkakayari, at pagkakapareho. Ang iyong bracelet ay kasiya siya sa unang tatlong pamantayan, ngunit ang problema ay nakasalalay sa pagkakapareho nito. Ang pamamahagi ng kulay ay hindi pantay, at ang presyo ng merkado ay tungkol sa 450,000. Kung binili mo ito mula sa isang kakilala, pagkatapos ay dapat itong ibenta ng 400,000 ng higit pa. Kung lumampas ito sa presyong iyon, kung gayon ang tao ay kumita mula sa iyo." Panipi. Nakatitig si Elsa kay Daryl nang hindi kumukurap. Kahit na ang isang dalubhasa ay hindi maglakas loob na gumawa ng nasabing kapani-pani walang mga pahayag. Si Daryl ay walang anuman kundi isang talo sa paningin ng lahat, ngunit siya pa rin ang nag-iimyo ng mga ganoong bagay. "Granny Linden, narito ang regalo ko." Isang batang lalaki na nasa maagang 20s ang umusad. Ang binata ay ang panganay na apo ng pamilyang White na nagngangalang Zachary White. Nang buksan niya ang kanyang kahon ng regalo, karamihan sa mga bisita ay natigilan nang makita ang nasa loob. Ito ay isang tsyeke, 1,314,020. Bagaman ang bilang na iyon ay nilalaro sa homonimo ng Chino na "Mahal kita sa buong buhay ko, isa J." Ang kanyang regalo ay medyo hindi kinaugalian, lalo na kung ito ay isang kabuuan ng higit sa 1,000,000. "Granny, gusto kong ipanukala kay Elsa ngayon. Napakahanga ko sa kanya," malinaw na sinabi ni Zachary. Gasp! Ang pansin ni Evelyn ay nagtagpo kay Elsa sa isang iglap. Sa sandaling iyon, nasa gitna siya ng isang talakayan kasama si Daryl tungkol sa jadeite, at silang dalawa ay nakaupo malapit sa isa't isa. Hindi mapigilan ni Zachary ang sarili. Nagpanukala siya ng kasal kay Elsa ngunit nakikipag-chat siya kasama si Daryl ng puspusan. Kaya't kung nakipag-chat siya sa iba, ngunit si Daryl ay isang kilalang talino. "Tumayo ka kay Elsa." Isang galit na galit na si Zachary ay itinuro kay Daryl at kumalabog. Tumugon si Daryl na may mahinang ngiti. Bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Elsa. "Granny, kakailanganin kong bigyan ng kaunting pag-aakalang ito. Napakaraming mga tao ang naroroon doon at hindi lamang maitanggi ni Elsa si Zachary. Maaaring may matalino siyang isip at magaling sa pagnenegosyo, ngunit makitid ang pag-iisip at hindi siya uri. Naintindihan siya ng matandang babae ng sabay-sabay at ngumiti, maaaring talakayin ng aming dalawang pamilya ang iyong panukala kapag natapos na ang piging." N. Pinandilatan ni Zachary si Daryl ng pamumula ng mga mata. Pag-ibig sa unang tingin ang unang makita ni Zachary si Elsa. Siya ang kaisa-isang uri ng babae na halos hindi nakikita na nakikipag-usap sa isang taong hindi kasarian. Hindi maiiwasan na magalit si Zachary sa nakikita niyang masayang nakikipag-chat kay Daryl. "Lola, nandito na si Ashton." May nagsabi, napatingin ang lahat sa may pintuan. Nakasuot ng suit sa kanyang buhok na nakadulas sa likod, tila na puno ng lakas si Ashton. Hawak niya ang isang mahabang kahon sa kanyang kamay at mabilis na lumakad. "Ashton," nakangiting bati ng matandang babae. Ang sabi-sabi ay naghanda si Ashton ng isang kamanghamanghang regalo at nais na imungkahi kay Lily. Ang lahat ay nakatingin sa kanyang kahon nang hindi kumikislap, ang kanilang pag-usisa ay napukaw kanina pa.
Sinabi na ang kanyang regalo ay mag-apela ng malaki kay Lola Lyndon, kaya ang tanong ay, anong regalo ang maaaring magbigay sa kanya ng gayong kumpiyansa? Bahagyang yumukaw si Ashton. Siya ay tumingin kaakit-akit at malambing, ngunit ang katotohanan ng bagay, na siya lamang ang nalihimsa, ay naabot niya ang dulo ng kanyang kalsada. Ang Darby clan ay hinuberin siya ng kanyang kabuhayan at hinabol siya palabas ng kumpanya. Naubos na niya ang anumang natitirang mga pondo upang makabili ng isang mahusay na suit at dumalo sa piging ng kaarawan. Maaari lamang siyang magtagumpay ngayon. Granny, may sasabihin ako at nais kong maging prangka tungkol dito, dahanda ang nagsimula si Ashton. Umibig ako kay Lily sa unang tingin, ngunit nag-asawa siya ng talunan. Kahit na pagkatapos ng 3 taon ng kasal, patuloy na itinuturing ng Donghai City ang kasal na ito bilang isang biro. Nagtitiis na siya ng sapat at hindi ko na makayang makita siyang naghihirap. Ano man ang mangyari ngayon, kailangan kong ipahayag ang aking saloobin. Panipi, huminga ng malalim si Ashton, isa-isang gustong pakasalan si Lily. Aba, ang karamihan ng tao ay sumabog sa isang mainit na talakayan sa sandaling sinabi niya yon. Gayunpaman, hindi ba ito medyo masyadong direkta? Ni hindi niya ipinakita ang kaunting respeto kay Darryl. Pagkatapos ay muli, bakit kailangan pang respetuin ang isang basura tulad ni Darryl? Hindi ito tulad ng sinumang natatakot na mapahamak siya. Sa nagdaang ilang taon, ang nag-iisang tao na kinapayat ko kay Lilibod, patuloy ni Ashton, 11 metro handa akong talikuran ang lahat para sa kanya. Sa loob ng maraming taon, nagawa ko lamang na makaalakam ng 30 milyong halaga ng mga aset sa aking pagsisikap, ngunit dahil sa pagmamahal ko kay Lilibod, ipinagbili ko ang aking kumpanya at binili siya ng The Worship of Crystal. Panipi, ano? Nagulat, lahat ay lumingon upang tumingin sa mga paa ni Lily. Ang isang pares ng marangal at matikas na mataas na takong ang naging focus ng karamihan. Ang perpektong streamline at regal na kalidad ng mga takong nasisilaw sa lahat. Ang kagandahan nito ay walang kapantay at ito ay isang perpektong tugma para sa isang magandang babae. Ito ang The Worship of Crystal na nagkakahalaga ng 30 milyon. Gaano kamangha-mangha? Oo, 99 pares lamang sa mundo. Hindi mo ito mabibili kahit may pera ka. Dapat may koneksyon ka, Selos na selos ako. Kung mayroon akong mga takong na ito, baka isuot ko pa ito para matulog. Ang mga kababaihan ay nagsimulang magsalita tungkol sa The Worship of Crystal. Ang sinumang babae na nag-angkin na hindi naiinggit dito ay isang malaking taba na sinungaling. Para sa isang sandali, ang mga kababaihan sa paligid ni Ashton lahat ay nakatingin sa kanya na may bituin ang mata. Sina Samantha at Wentworth ay paulit-ulit na tumango. May kasiya siyang ekspresyon sila habang nakatingin kay Ashton. Agad na sumimangot si Darryl. Nagkaroon ba ng isang bagay na mali sa Dam Ashton na iyon? Paano walang hiya at makapal ang mukha niya upang maangkin na siya ang bumili ng sapatos na iyon? Nagalit na ba siya? Sa puntong iyon, yumuko ulit si Ashton. Dahil ngayon ay kaarawan mo, Granny, nararapat lamang na magbigay ako ng parangal sa iyo pagkatapos ng panukala ng kasal. Narito ang regalo ko. Binuksan ni Ashton ang kahon habang sinabi niya yon. Wow! Sa isang iglap, lahat ay umakyat na hingal sa mga bulalas. Ito ay natigilan ang lahat. Kahit na ang matandang ginang ay tumayo ng walang malay at naglakad papunta kay Ashton. Oh, mayroong isang scroll sa loob ng kahon. Iniladlad ito ni Ashton at buong pagmamalaking sinabi, ang scroll na ito ay mula sa pangantay ni Wang Zizi. Binili ko ito sa isang mataas na presyo pagkatapos na magmakaawa sa isang kaibigan. Imuwaw na gusto ni Granny ang mga antigo, kaya ang scroll na ito ay tanda ng aking lubos na paggalang. Panipi, ano? Agad na tumayo din si Darryl mula sa kanyang upuan. Pangantay ni Wang Zizi. Ang regalo mula kay Samson at ang gang ay eksaktong parehas na pangantay, di ba? Oh, nanindigan ito na sina Samson, Wayne, at ang iba pa, ay hindi kailanman maglakas loob na bigyan siya ng pekeng. Sa makatuwid, kung ang tunay na artikulo ay nasa kanya, pagkatapos ang isang ito, hindi ako guni-guni, hindi ba? Ang patriarkang pamilya ng White, si Claude White, ay naglakad gamit ang kanyang bibig na agape. Bilang patriarka ng pamilyang White, maaaring may larawan si Claude bilang isang may kaalam-alam na tao, kahit na ang puso niya ay malakas na tumibok sa puntong iyon. Ito ay isang calligraphic na piraso ni Wang Zizi, ang sage ng calligraphy. Ang isang uri ng opus na uri ay hindi maaaring maging nagkakahalaga ng mas mababa sa 20 milyon. Oh, tala ng tagasalin. Isa-isang Chinese romantikong please, 1,314,510. Mga tunog tulad ng na maaaring ipakahulugan bilang mahal kita sa buong buhay ko.
Kabanata 17. Halika dito, tingnan ko ito. Ang matandang ginang ay hindi mapakali at umayos ng marahan, kung saan ang lahat ng kanyang mga junior ay gumawa ng paraan para sa kanya. Inayos niya ang baso sa pagbabasa at tiningnan ito nang walang glinlang. Ang nasabing malakas na stroke, napakatalino at makinis. Ito ay simpleng obra maestra. Sigurado ako na hindi ito imitasyon. Nag-thumbs up si Claude at tila tuwang-tuwa. Hindi ko akalain na makita ang orihinal na gawa ni Wang Zizi dito. Oo, karaniwan sa mga museo lang ito nakikita. Napakaganda. Ang kanyang kakayahang lumikha ng piraso na ito ay ginagawang karapat-dapat sa kanya na maging Sage of Calligraphy. Ang bawat tao'y pinuri ang papuri dito at si Lola Linden ay labis na nasa sabik. Sige, sige, sige. Umulit-ulit ang Lola ng tatlong beses bago maingat na itinabi ang scroll. Inutusan niya ang kanyang mga lingkod, ilagay mo agad ito sa kahon. Siguraduhin na hawakan ito ng marahan at ilagay ito ng maingat. Panipi. Oo, ang mga tagapaglingkod ay tumanggo ng mabilis at maingat na hindi ito hawakan gamit ang sobrang lakas. Sinabi ng lahat na ito ay gawa ni Wang Zizi at napakalaking halaga. Kung winawasak nila ito, makakaya ba nilang bayaran ang kabayaran nito? Sa isang tabi, mahigpit na kinagat ni Lily ang kanyang labi at naramdaman na hinawakan siya sa ilang kadahilanan. Ibinente ni Ashton ang kumpanya para lamang mabili siya ng isang pares ng matangkad na takong at ipinakita pa ang gayong napakahalagang regalo kay Lola. Hoy, tignan mo dito ang lahat. Nakakatawa ang ekspresyon ni Darryl, haha. Tumawa kaagad si William at tinuro si Darryl, sinasabing tingnan mo may hawak din siyang kahon sa kanyang kamay. Haha, mayroon din siyang regalo para kay Lola. Ang mga salita ni William ay pinasigla ang karamihan upang magsimulang mangulya. Sa katunayan, ang ekspresyon ni Darryl ay hindi likas, kahit na dahil ito sa kawalang kahihiyan ni Ashton. To think na bibigyan ni Ashton ng peke ang matandang ginang. Halika ngayon, Darryl, ilabas ang iyong regalo at tingnan namin. Nakita ng lahat ang regalo box na hawak ni Darryl. Ang kahon ay tumingin sa malayo masyadong shoddy na parang kinuha ito. Galing sa basura, si Darryl ay kasuklam-suklam. Kahit na hindi niya matiis na gugulin ang kanyang pera sa mga ordinaryong oras, kailangan ba niyang magtipid ng napakahirap sa pagdiriwang ng kaarawan ng matandang babae? Kalimutan mo na, panipi. Kinawayan ni Darryl ang kanyang kamay, na nakita na sa pamamagitan ng mga ekspresyon ng lahat doon. Halos tiyak na lokohin nila siya anuman ang regalo niya, kaya mas makabubuting iwasan ang lahat ng mga kaguluhan sa pamamagitan ng hindi makita ang regalo. Halika ngayon, haha. Biglang tumalon si William. Ito ang pagdiriwang ng kaarawan ni Granny ngayon at nakita na natin ang mga regalo ng iba. Iyon na lang ang natira. Ang asawa mo ay aagaw din sa lalong madaling panahon, kaya paano mo tatubusin ang iyong sarili kung hindi mo ibubunyag ang iyong regalo? Ay, hahaha. Ang kanyang mga sinabi ay nakapagpalakas ng tawa mula sa lahat sa paligid niya. Napasimangot ang ekspresyon ni Lily at medyo may galit siya. Sinabi niya kay Darryl nang maaga na maghanda ng isang mas mahusay na regalo, ngunit tiyak na kabaligtaran ang ginawa niya. Ngayon, siya ay molding isang ganap na maloko ng kanyang sarili. Upo ka agad, tumigil ka sa pagtayo. Kinaila ni Lily ang braso ni Darryl at marahang samaway. Sa kabilang panig, si Samantha ay mayroon ding nasusulat na galit sa buong mukha niya. Tinuro niya si Darryl at sumigaw, "Yung magmadali at ilagay ang iyong basurang regalo sa pintuan. Huwag mo kaming ipahiya dito, ikaw na tall unan na walang kabuluhan." Panipi. Oh, bumulong si Darryl. Hawak niya ang kahon at naglakad papunta sa pintuan, kung saan maraming mga regalo ang inilagay. Ilalagay na lamang niya ang kahon sa tumpok ng mga regalo nang tumakbo si William at sinuportahan ang kahon. Haha, huwag kang maging maliit. Anong regalo ang nakuha mo para kay Granny? Ipakita sa amin. Tuwang-tuwa na sabi ni William at binuksan ang kahon. Sa isang iglap, natahimik ang buong villa. Lahat ay napatingin sa regaluhan ni Darryl at sumubo. Ito ay isang anti-gong fan ng kamay na may itim na tadyang. Habang binubukad ang fan ng kamay, ang isang tanawin ay pininturahan ng makapal na tinta sa ibabaw ng bentilador, na naglalarawan ng isang manyeb na araw. Ang pamamaraan ng brush ay kamangha-mangha, at malamang na ito ay ipininta ng isang mahusay na tao ng oras. Imposibleng magpinta ng ganyan nang walang mga dekada ng kahulugan at karanasan. Ang isang tula ay isinulat din sa isang sulok ng tagahanga. Isang natuklap, dalawang mga natuklap, mga snowflake tatlo at apat, limang anim, pitong walo, siyam na natuklap, sampu at higit pa, lumusot sa mga bulaklak na bulaklak, mga snowflake ay hindi na nakita. Kudlit,
Mayroong higit sa isang dosenang mga selyo sa fan, ngunit ang pinakakapansin-pansin na aspeto ay ang tanda ng hari sa tula, Hongli. Hongli, Aizen Juro Hongli, ang tanyag na Qianlong Emperor. Hahaha, ang isang tao ay sumabog sa hindi mapigil na pagtawa, na nagpapalitaw sa natitirang mga tao na tumawa din ng malakas. Hahaha, pinapatay mo ako. Napakapeke ng fan na to, di ba? Hahaha, true that. Gusto ba ng fan na ginamit ng Qianlong? Tumitaw si Emperor dito. Haha, panipi. Ang Donghai City History Museum ay maaaring hindi man maglakas loob na i-claim na mayroon sila nito. Napahawak si William sa kanyang tiyan habang siya ay tumba pabalik-balik na tawa ng tawa. Natawa siyang sabi habang tinuturo si Darryl, nakakatuwa ka, hahaha. Kuko ka ba? Hindi ka ba nakagastos ng kaunting pera para sa kaarawan ni Granny ngayon? Haha, sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang fan na ito? Hahaha, isang kaibigan ang tumulong sa akin na bilhin ito. Diretsong sagot ni Darryl. Ang kanyang paunang hangarin ay regaluhan ang Ping An Kai ni Wang Zizi, ngunit ang scroll ay ibinigay sa kanya bilang isang regalo ni Wayne at ng iba pa. Ang isang reg along na tanggap ang isang tao ay hindi dapat bigyan ng regalo sa ibang tao dahil sa parang walang galang. Sa makatuwid, ipinagkatiwala ni Darryl kay Emily na tulungan siyang pumili ng isang regalo. Hindi niya alam na tutulungan siya ni Emily na bumili ng fan. Sinabi niya na ang kanyang kaibigan ay naging isa sa mga nangungunang anti-gang collector ng bansa, at kailangan niyang magmakaawa sa kanya ng matagal bago makuha ang tagahanga. Sinabing ang Qianlong Emperor ay ginamit ang fan na iyon sa loob ng isang buong taon. Ang tagahanga ay may pangalan pa, tinawag na Boundless Universe Fan. Tinulungan ka ng kaibigan ng iyon na bilhin ito. Ako kinumot ni William ang kanyang tiyan at pilit na pinatawa na hindi tumawa. Magkano ang iyong nagastos? Wala. Ang aking kaibigan ay hindi gusto ng pera, sinabi ni Darryl. Pinakiusapan lang niya na ituring ko siya sa ilang sopas ng noodle sa hinaharap kong may oras siya. Extrang, panipi, rice noodle sopas. Haha, ang ibig mong sabihin sabaw ng noodle ng bigas mula kay Yunan. Natauhan lang si William ngunit muling naiwan ng tuluyan na hindi mapigilan ang sarili. Halos hindi siya huminto sa pagkahilo pagkatapos ng tawa ng tawa. Hahaha, ang tagapakinig ay napasimangot. Si Darryl ay isang madugong biro na walang kahihiyan ninyo no hangganan. Haha, malamig na tinitigan ng matandang babae si Darryl, Ed, mayroon ka pa bang dignidad? Lilibod ay napakamalas kapag siya kasal sa iyo. Maaari bang mangyaring itapon ng isang tao ang tagahanga ng basura para sa akin? Oo, tumango ang dalawang tagapaglingkod, dinampot ang ventilador at ang kahon, binuksan ang pinto, at itinapon ito. Oo. Ang tawa ng karamihan ay hindi tumigil, at bamantong hininga si Darryl nang bumalik siya sa kanyang kinauupuan at umupo. Tuwang-tuwa si Lola Linda noong una, ngunit hindi na niya napanatili ang kanyang masayang ekspresyon pagkatapos ng nangyari. Kinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, hayaan mo na lang akong magsabi ng ilang mga salita. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong pagdalo sa aking kaarawan sa kabila ng abala sa inyong schedule." Siya. Tumango ng bahagya ang kanyang ulo at nagpatuloy, mangyaring mag-enjoy kayo ng buong buo ngayon. Kumain at uminom ng hanggat gusto mo. Dalawang Ginoo ang nagpanukala sa aming pamilya, at napansin ko na ito. Tatalakayin namin ito pagkatapos ng piging tapos na. Sa pagkakataong iyon, tumayo ang matandang ginang. Mahal na mga panauhin, lahat kayo ay nagdala ng mga kamanghamanghang regalo ngayon, at nararapat lamang sa akin na ipakita ang parehong pagkamapagbigay. Naghanda ako ng masarap na pagkain at alak ngayon. Pinalakpak ng matandang babae ang kanyang mga kamay, sinenyasan ang 12-12 ng mga waiters upang magdala ng maraming masaganang pinggan. Premium King Abalone, Temptation ng Buddha, Shark Fin Soup na may abalone at bird's nest. Panipi, ulam pagkatapos ng ulam na nakuha ang mga hitsura ng pagtataka mula sa mga panauhin. Mayroong higit sa 12 pinggan sa bawat mesa, na ang bawat isa ay isang tanyag na ulam. Tinansya na ang kabuuang presyo para sa mga pinggan bawat mesa ay hindi kukulanggan sa 100,000. Namangha pa rin ang lahat ng may anunsyo. Old Madam, nandito si Miss Evan Young. Bilisan mo at salubungin mo siya. Mabilis na sinabi ng matandang babae. Ang pamilyang Young ay nasa anti-gang negosyo sa maraming henerasyon. Mayroon silang magandang relasyon sa pamilya Linden, at inanyayahan si Evan sa pagdiriwang na inayos ng matandang ginang para kay Lily. Oh. Umiti si Lily. Dati, tinanong ni Ivan kung sino ang nagregalo sa kanya ng The Worship of Crystal at inalok pa siyang bilhin ito sa doble ng orihinal na presyo. Gayunpaman, sa oras na iyon, walang ideya si Lily na si Ashton ang nagbibigay sa kanya. Perpekto.
Maaari niyang tanungin si Ashton tungkol dito at humiling ng tulong niya upang makakuha ng pares para kay Ivan. Ang lahat ng mga kalalakihan ay nagsimulang gamulong kay Ivan nang siya ay lumitaw. Ang kanyang kagandahan ay pambihira. Nakasuot siya ng isang pares ng masikip na maong at puting shirt na nagpatingkad sa kanyang sexing figure. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng paumanhin, nagkaroon ng isang siksikan sa kalsada. Ivan flashes an apologetic smile habang naglalakad papasok. Nagulat ang lahat, pinahinto niya ang kanyang mga yap bago siya matapos sa pagsasalita. Ito ang. Bumaba ang tingin ni Ivan sa lupa. Ito ay ang basag na tagahanga na itinapon. Ang fan ay nasa shoddy box pa rin sa oras. Bilang isang tao na ang pamilya ay nakipagtulungan sa mga antigo ng maraming henerasyon, napansin ni Ivan na ang kahon ay hindi pangkaraniwan. Pangulong Young, hindi na kailangang kunin ang basurahan. May magwawalis nito, nakangiting sabi ng matandang babae. Oh, Kabanata 18, basura, kudlit. Nakakatuwa ang paglalarawan na iyon ni Ivan. Kung siya ay tama, ang kahon na iyon ay maaaring ginamit ng palasyo sa panahon ng Qianlong ng Qing Dynasty. Ang material ng kahon ay napakahalaga at malamang na maging golden thread nan mo. Habang maliwanag na ang kahon ay tinalo ng panahon at mukhang wasak na wasak, ang pagkakagawa nito ay labis na kaakit-akit sa masusing pagsisiyasat. Ang kahon lamang ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, ngunit ito ay itinuring bilang basura. Marahil ay hinihimok ng ugali sa trabaho, binuksan ni Ivan ang kanyang bag at kumuha ng isang pastel na berdeng nagpapalaki na baso. Ang pamilyang Young ay nasa anti-gang negosyo sa maraming henerasyon at madalas na kumukuha ng mahahalagang item sa tabi ng kalsada. Ito ay kinakailangan na ang isang magnifying glass ay dadalhin kasama ng lahat ng oras. President Young, anong ginagawa mo? Hindi mapigilan ng matandang ginang na sinasabi, ito ay ilang basura lamang. Darating kaagad ng mga tagapaglingkod at itapon ito sa basurahan. Tahimik lang si Ivan. Habang pinag-aaralan niya ang kahon na gawa sa kahoy sa pamamagitan ng kanyang nagpapalaking baso, nabuo ang mga patak ng pawis sa noo niya. May isang gintong dragon na nakaukit sa kahon. Sa kabila ng pagdaan sa loob ng maraming taon, sa ilalim lamang ng isang nagpapalaking baso na halos hindi maipakita ng isang hindi maikakaila na ang kahon ay ginamit ng emperador. Bumalik sa feudal na panahon, iilan lamang ang mga tao na naglakas loob na lumikha ng mga larawang inukit ng dragon. Ito ay isang panahon kung kailan pinuno ng kapangyarihan ng imperyo ang kataas-taasang autoridad, at ang mga nagukit lamang ng emperor ang maaaring lumikha ng kahon. Ang kanyang naunang pagtatansya ng ilang daang libo ay naging isang malubhang underestimation. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000. Pangulong Young, halika at umupo ka. Naglakad si William at gumalang ng galang kay Ivan. Pangulong Young, magsisimula na ang piging. Iniwas ni Ivan ang kanyang magnifying glass at bamulong, this box point to kaninong regalo ito. Walang sinuman. Nagmamadaling kumaway si William ng kanyang kamay, huwag kang magkamali, Pangulong Young, lahat ng aming mga panauhin. Ngayon ay bantog na tao. Hindi sila magbibigay ng mga regalo na binili mula sa isang stall sa tabi ng kalsada. Haha. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Linden ay pantay na prestihiyoso at hindi kailanman aaminin na tumatanggap ng gayong regalo. Habang nagsasalita si William, dinala niya ang kahon at itatapon na ito sa basurahan. Ang matandang ginang ay sumulyap kay William. Siya ay isang mabuting apo at hindi niya ito pinapayat ng walang kabuluhan. Teka, muling nagsalita si Ivan at kinuha ang kahon. Sa wakas ay naintindihan niya na ang bawat tao roon ay hindi alam ang likas na katangian ng item. Isang item mula sa isang stall sa tabi ng kalsada. Walang tila mapagtanto na ito ay isang mahalagang kayamanan. Dahan-dahan ngunit nasa sabik, binuksan niya ang kahon. Halos kaagad, nabulilyaso si Ivan at isang panginginig ang nanginginig sa kanyang gulugad. Iyon. Hindi ito maaring, hindi ba? Naghahalusin ba siya? Ang Boundless Universe fan. Paano ito naging posible? Mahigpit na kinagat ni Ivan ang labi at halos humugot ng dugo. Galing dito. Oh. Karaniwang imo kaalaman na ang Qianlong Emperor ay may pagkahumaling sa dalawang pangunahing bagay. Ang una ay ang ukit sa tatak. Sinabing ang Qianlong Emperor ay lumikha ng libu-libong mga selyo. Ang kanyang pangalawang libangan ay tula at nagsulat siya ng higit sa 40,000 mga tula sa kanyang buhay. Maging ganoon, ang karamihan sa mga tulang iyon ay walang batayan at ilang tao ang kabisado ng mabuti. Gayunpaman, mayroong isang tula na malinaw na naalala ng lahat. Ang tulang iyon ay, isang natuklap, dalawang mga natuklap, mga snowflake tatlo at apat, limang anim, pitong walo, siyam na natuklap, sampu at higit pa, lumusot sa mga bulaklak na bulaklak, mga snowflake ay hindi na nakita.
Kudlit. Ang unang tatlong pangungusap ng tula ay isinulat ng Kunlong Emperor, ngunit ang ikaapat na pangungusap ay isinulat ni Ji Shaolan bilang isang pagtatapos. Sinabi sa alamat na isinulat ng Qianlong Emperor ang tula at napakasaya dito na tinanong niya kaagad ang pinakamahusay na pintor na magpinta ng isang eksena at ginamit ito upang makagawa ng isang Han Fan, o. Ang Qianlong Emperor kalaunan ay naitala ang tulang iyon sa fan ng kamay at nagprint ng higit sa isang dosenang mga selyo dito na marami siyang nagustuhan. Ang Han Fan ay kilala rin bilang pinakamahusay na Han Fan sa buong dinastiyang Qin. Pinangalanan ito ng Qianlong Emperor na Boundless Universe Fan. Ang tagahanga na ito ay laging itinatago sa Forbidden City, ngunit pagkatapos ng pagbagsak ng dinastiyang Qing, ang bawal na lungsod ay tuluyang napatay ng mga dayuhan. Kasunod sa mga kaganapang iyon, wala nang anumang balita tungkol sa Han Fan. Sa tumpak na sandaling ito, talagang nakikita niya ito sa kanyang sariling mga mata. Natuwa si Ivan at naging malambot ang kanyang mga binti. Ang kanyang unang likas na ugali ay ang paglabas ng kanyang cellphone at i-snap ang larawan nito para sa kanyang ama. Masayang-masaya siya nang makita ito. Ang tagahanga ay isang kataas-taasang kayamanan para sa anumang maniningil na tiyak na makakaramdam ng nilalaman sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Pangulong Yang, itatapon ko ang tagahanga na ito. Huwag madumihan ang iyong mga kamay, nakangiting sabi ni William. Ikaw ay isang anti-gong eksperto. Marahil ay nakikita mo itong nakakatawa na ang isang peking tulad nito ay lalabas sa aming tahanan sa Linden. Aya fake. Tanong ni Ivan habang nakataas ang isang kilay. Siya ay nahantad sa mga antigo mula noong edad na 7 at naging sa negosyo ng higit sa isang dekada. Ang kanyang paghuhusga ay laging tumpak, ang item ay tunay. Nagkamali kayo, di ba? Mahinang tanong ni Ivan. Ang Han Fan na ito. Akin itong Han Fan. Tumayo bigla si Darryl sa sandaling iyon at naglakad kay Ivan upang bawiin ang Han Fan. Lahat ng tao inyo na kaarawan ni Granny sa araw na iyon, ngunit kung gaano karaming mga tao ang kaarawan din niya. Mahigpit na kinuyam ng mga kamao ni Darryl. Kaya't maging noon kung walang nakakaalam tungkol sa kanyang kaarawan. Bakit kailangan niyang tiisin ang kanilang mga panlalait doon? Kung hindi nila masabi ang tisa sa keso, baka hindi niya ibigay ang tagahanga na iyon. Sa iyo ito. Tumingin si Ivan kay Darryl. Hindi ba si Darryl ang sumuko sa kanyang upuan para sa akin sa Oriental Pearl Hotel? Narinig niya na siya ang manugang na lalaki ng pamilyang Linden at siya ay walang tao. Paano maaaring pagmamay-ari ang Han Fan na iyon? Oo, Pangulong Yang, pagmamay-ari niya ang sirang tagahanga na ito. Bulalas ni William, bukod sa isang natalo tulad niya, sino pa ang may kagalang-galang na kumuha ng nasirang bagay? Panipi, gaano man kalugi ang aking regalo, mas mabuti pa rin ito kaysa sa iyong peking perlas na kumikinang sa gabi, malamig na pagbaril ni Darryl. Mahal na mahal ka ni Lola, ngunit hindi mo man lang nararamdaman ang kaunting kahiyan sa pagbibigay sa kanya ng kakilakilabot na perlas na nagkakahalaga lamang ng ilang libo. Hindi mo pinahahalagahan ang tagahanga na ibinigay ko, tama. Walang problema, kukunin ko ito bumalik. Panipi, binulsa ni Darryl ang Han Fan habang sinabi niya yon. F**king mental ka ba? Biglang lumipad sa galit si William. Sino ang pinaparatangan mong nagbibigay ng reg along halagang ilang libo lamang? Kung patuloy kang gumagawa ng bulag na paghahambing, kukuha ako ng pumatay sa iyo. Panipi, sapat na, tuluyang nag-ambala ang matandang babae. Ito ay dapat maging isang masayang araw. Huwag nang magtalo. Mayroong nais kong sabihin. Panipi, tumalsik si William sa direksyon ni Darryl at bumalik sa kanyang kinauupuan. Bilang isa sa mga kilalang panauhin, si Ivan ay dapat nakaupo sa harap, ngunit sinundan niya si Darryl sa kinauupuan niya. Pwede ba akong umupo dito, tita? Tumingin si Ivan kay Samantha at nagtanong. Oo, syempre, nakangiting sabi ni Samantha. Darryl, bilisan mo at tumabi para kay Pangulong Yang. Hindi, tita, huwag mo akong pahamakin. Ivan, kaysa sa iyong peking night shining pearl, Darryl shot back coldly. Mahal na mahal ka ni Granny, ngunit hindi mo rin naramdaman ang kaunting kahiyan sa pagbibigay sa kanya ng kakilakilabot na perlas na nagkakahalaga lamang ng libo-libo. Hindi mo pinahahalagahan ang fan na binigay ko, tama ba? Walang problema, ibabalik ko ito. Panipi, binulsa ni Darryl ang Han Fan habang sinabi niya yon. F**king mental ka ba? Biglang lumipad sa galit si William. Sino ang pinaparatangan mong nagbibigay ng reg along halagang ilang libo lamang? Kung patuloy kang gumagawa ng bulag na paghahambing, kukuha ako ng pumatay sa iyo. Panipi, sapat na, tuluyang nag-ambala ang matandang babae. Ito ay dapat maging isang masayang araw. Huwag nang magtalo. Mayroong nais kong sabihin. Panipi,
Tumalsik si William sa direksyon ni Darryl at bumalik sa kanyang kinauupuan. Bilang isa sa mga kilalang panauhin, si Ivan ay dapat nakaupo sa harap, ngunit sinundan niya si Darryl sa kinauupuan niya. "Pwede ba akong umupo dito, tita?" Tumingin si Ivan kay Samantha at nagtanong. "Oo, syempre," nakangiting sabi ni Samantha. "Darryl, bilisan mo at tumabi para kay Pangulong Young." "Hindi, hindi, tita, huwag mo akong pahamakin." Mahinang ngumiti si Ivan. "Ang ibig kong sabihin ay, maaari bang, umupo sa tabi niya?" Itinuro ni Ivan kay Darryl habang hinihiling niya yon. "Ano?" Ang tinig ni Ivan ay hindi ganoon kalakas, ngunit ang mga nakapaligid na tao ay narinig ang kanyang malakas at cleary. "Ano bang nangyayari? Bakit nais ng Diyosa na umupo sa tabi ng isang natalo?" "Oh." Ang iba pang mga batang babae ay tatakbo sa tingin ng kanya, ngunit nais niyang umupo sa tabi niya. Si Samantha ay pantay na natigilan. Ang una niyang naisip na na-offend ni Darryl si Ivan kanina. "Pangulong Young, si Darryl ay isang tanga. Huwag magalit sa kanya," sinabi ni Samantha. "Huwag kang magalit. Hindi ka nagkaintindihan, tita." Bahagyang umikot ang pulang labi ni Ivan. "Gusto kong makipag-chat sa kanya. Panipi." Narinig ang kanyang sinabi, lahat ng tao sa paligid ay mas natulala. "Ano ang nakipag-chat kay Darryl?" Siya ay napakahirap na ang paningin sa kanya ay mag-alsa. Paano magkakaroon ng isang pangkaraniwang paksa ang isang Diyosa at isang natalo? Saglit na nag-atubili si Samantha, pagkatapos ay tumango. Siya, binigay ang kanyang upuan at umupo sa likuran. Sa puntong iyon, walang malay na tumingin si Lily sa kanyang tabi. Sa kanyang puso, palagi niyang naramdaman na si Darryl ay isang talunan na hindi kailanman akitin ang pansin ng sinumang batang babae. Sa biglang paghingi ni Ivan na umupo sa tabi niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kakulangan sa ginhawa sa kanyang puso, o. Sinabi ng kanyang likas na pambabae kay Lily na dapat mayroong isang dahilan para sa Ivan na nais na umupo sa tabi ni Darryl. Ngayon, tatlong magagandang dilag ang nakaupo sa paligid ni na Darryl: Ivan, Lily, at Elsa. Ang kalahati ng mga kalalakihan doon ay nakatingin sa kanyang direksyon, na lumilipat sa lahat ng tatlong kababaihan. Nang walang pag-aalinlangan, ang tatlong mga kababaihan bawat isa ay may kani-kanilang mga merito. "Hello, excuse me," tumingin si Ivan kay Darryl at nagsalita, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita bago niya ito wakasan. Natuklasan niya na si Darryl ay hindi lumingon upang tingnan siya. Nakaramdam ng kaunting galit si Ivan sa kalaliman. Siya ay gumawa ng pagkusa upang mapasimula ang isang pag-uusap sa kanya ngunit binigyan siya ng malamig na balikat sa halip. Kabanata 19. Habang itutuloy na ni Ivan ang pag-uusap kasama si Darryl, umiti si Lola Linden at naglakad papunta kay Lily habang may hawak na baso ng alak. Natigil ang lahat sa pagkain nang makita ang matandang ginang na naglalakad. "Lilybud, gusto kang tanungin ni Granny ng isang bagay," dahan-dahan na nagsalita ang matandang babae. "Humiling ka, Granny," sabi ni Lily. Tumango si Lola Linden. "Lilybud, dahil kaarawan ni Granny ngayon, maaari mo bang ipanggako sa akin na pumunta at makipagnegosasyon sa Platinum Corporation? Tatayo tayo upang kumita ng malaki kung italaga sa amin ang gawain ng pamamahala sa estilo ni Giselle. Maaari ba kayong sumang-ayon dito?" Hindi alam ni Lily kung ano ang iisipin, ngunit lihim siyang sumilip kay Darryl. Ang kanyang mga naunang pagsisikap sa pag-secure ng kooperasyon sa Platinum Corporation ay naikredito kay William, na labis na ikinagalit niya. Inutusan siya ni Darryl na huwag sumang-ayon sa kahilingan ni Lola Linden. "Oo nga, nakita niya si Darryl na umiling." Napangisi si Lily. "Kung makikinig siya sa natalo, tatanggihan niya ang matandang babae sa harap ng maraming tao." "Panipi." "Opo, Nay." Tumayo bigla si Samantha. Iwanan ito kay Lilybud. "Mabuhay ako sa iyong inaasahan." "Mabuti." Umiti ang matandang babae. Sa sandaling iyon, walang inaasahan na tumayo bigla si Darryl, na tahimik na nakaupo sa tabi. Walang pag-asa. Ang malamig niyang mga salita ay parang matindi. Si Lily ang unang nakipag-ayos sa kontrata, ngunit ang kanyang pagsisikap ay ninakawan ni William, malamig na sinabi ni Darryl. "Napag-isipan lamang ng aking asawa ngayon na hindi kinikilala ng Platinum Corporation si William, tama ba?" "Ikaw, ano ang sinabi mo?" Tinuro ng matandang babae si Darryl at labis na galit. Ang mga miyembro ng pamilyang Linden ay tumingin kay Darryl na parabang sila ay lulong sa isang taong nalulungkot sa pag-iisip. Nagalit na ba siya? Mayroon ba siyang ideya kung saan siya tumayo sa pamilya Linden? Siya ay walang iba kundi isang manugang na manugang. Kahit na ang aso ng pamilya Linden ay nagkaroon ng mas mahusay na buhay kaysa sa kanya. "Matagal ko na kayong kinaya. Isa wakas ay hindi na ako nakaya ni William at tumalon bigla. Ano ang ginagawa mo?"
Sino ka para tawagan ang mga kuha kay Lily? Narito ka ba upang magdulot ng gulo sa kaarawan ni Granny? Nagbihis ka tulad ng isang basura, binigyan si Granny ng isang She*tercity fan, at sinusubukan mo ngayong makagambala sa mga isyu ng aming pamilya. Papatayin kita F. Clang. Panipi. Si William ay humampas ng isang mabangis na suntok halos kaagad matapos ang kanyang mga salita. Tila inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok. Si William ay lubos na minahal ni si Lola Lyndon at naging pampered mula noong bata pa. Ang nasabing pag-aaruga ay some iris sa kanya bulok na magkaroon ng isang malaking pag-uugali. Kapag nasa paaralan siya, palagi siyang nakikipag-away at siya ang numero unong bully ng shoes. Bagaman siya ay nasa hustong gulang na at napagmasdan sa mundo ng negosyo, siya ay kilala pa rin bilang isang tao na maaaring maipakita ang kanyang sarili at imo ng marami sa mga malalaking boss sa lipunan. Nag-toast si Darryl. Aalis siya dito sa isang usungan. Panipi. Naglilingkod sa kanya ng tama. Walang makakapigil sa kanya. Nabugbog. Panipi. Narinig ang mga murmurs at sinubukan ng lahat na huwag tumawa habang sabik nilang pinapanood ang kaguluhan na inilantad. Ang suntok na iyon ay maaaring 111 oso. Matindi ang kontrata ng mga mag-aaral ni Darryl. Sa halip na mag-shirkang sa paparating na suntok, nanatili siyang walang galaw. Mabilis, tumakbo. Hindi inaasahan ni Lily na payuhan niya ang talunan. Nakaramdam siya ng hindi komportable na makita siyang binugbog matapos na manirahan ng 3 taon. Sinusubukan mong lumaban kahit yun lang ang nakuha mo. Malamig na sabi ni Darryl. Ang estilo ng pakikipaglaban ni William ay tulad ng isang gangster sa kalye. Ang suntok ay maaaring nakapak na puno ng kapangyarihan, ngunit maaari siyang managinip kung naisip niya na maaari niya akong saktan dito. Kudlit. Bahagyang umisi si Darryl. Ang mga anak ng pamilya Darby ay kinakailangang panatilihing malusog mula bata pa. Pinag-aralan ni Darryl si Wing Chun sa edad na 7. Si Lee Shan, na isang 23 henerasyon na nagsasanay ng Wing Chun, ay nagturo kay Darryl sa loob ng 1 buong taon, o. Bagaman hindi siya ng ahas na sabihin na maaari niyang labanan laban sa 10 katao, hindi problema ang pakikitungo sa 2 o 3 ordinaryong brutes. Thud! Tinaas ni Darryl ang braso upang harangan, ngunit ang kamao ni William ang direktang tumama dito. Sa split segundo na iyon, gayunpaman, biglang sumigaw ng malakas si William. Ag! Pakiramdam na sinaktan lang niya ang isang plate na bakal, naisip niyang nabali ang braso niya at naiwan ng walang lakas. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang gamulong sa sakit, o. Ano? Nagblangko ang isip ng lahat. Wala sa kanila ang nakakita kung paano nahulog si William. Si Darryl, isang taong nagawa lamang ang gawaing bahay sa loob ng 3 mahabang taon, ay may ganoong uri ng kasanayan. Sino ang may emoon? Hintay ka lang, Darryl. Ikaw lang F**king maghintay. Sigaw ni William sa kawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nag-dial ng 1 numero, at sumigaw dito, Bro, dalhin mo rito ang 2 kotse ng mga tao. Ngayon, dalhin ang iyong mga kalalakihan. Matapos ang tawag, napangisi si William, tumayo, at tinuro si Darryl. Don't you dare run away, wait here. Papatayin kita ngayon. Tahimik ang karamihan. Lahat ng tao imyo na si William ay isang tao ng galit. Ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos para kay Darryl pagkatapos niyang pukawin si William. Hindi tinangka ni William na takutin si Darryl nang tumawag siya. Sa kabila nito, ang karamihan sa tao ay handa sa pag-iisip upang panuurin ang mga bagay na nagbubukas. Dadagdagan lamang ang halaga ng entertainment kung lumala ang sitwasyon. Walang sino man ang makababahala sa live na manugang na iyon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Darryl nang tuluyan si William. Tumingin lamang siya sa matandang ginang at sinabing, Granny, sa palagay mo hindi patas kay Lilibod. Ang lahat ng kredito na dapat mapunta sa kanya ay ibinigay kay William, at si Lilibod ay sumagi lamang sa iyong isip ngayon na ang Platinum Corporation ay makikilala lamang ang kanyang mga ambag. Hindi tatanggapin ni Lily ang gawaing ito mangyaring maghanap ng iba kung nais mong magpatuloy sa pakikipag-ayos sa Platinum Corporation. Ikaw, ano ang sinabi mo? Tinuro ni Lola Lyndon si Darryl. Ano ka ba? Paano ka naglakas loob na gumawa ng mga desisyon para sa Lilibod? Anong karapatan mo? Asawa niya ako. Malamig na nagsalita si Darryl, nahinimok ang rumbling mula sa lahat. Sa paligid. Oh! Sa sandaling iyon, kitang-kita na si Lily. Nagulat si Shell, lahat ay tumingin kay Darryl na may isang komplikadong ekspresyon. Paano masasabi ng isang natalo na nanirahan sa biyaya ng pamilya Lyndon ang ganoong bagay? Asawa mo siya. Tumawa si Lola Lyndon, Tokay, tanungin natin si Lilibod kung kinikilala ka niya bilang asawa.
Kung gagawin niya ito, hindi ako magiging lola niya sa hinaharap. Kung hindi niya ginawa, mas mabuti kang makawala sa impyerno dito. Panipi. Bam aling ang tingin ng lahat kay Lily ang instant sinabi ni Lola Linden na. Ito ay isang simple at diretsong tanong na ito, o ang Lola Linden, at ang isa ay ang kanyang nominal na asawa. Mahigpit na ikinuyom ni Lily ang mga kamao at hindi masabi kahit isang salita na parang hinarang ang kanyang lalamunan. Sampal. Sa ilalim ng sabik na paningin ng lahat, tumayo si Samantha at sinampal ng malakas ang mukha ni Darryl nang walang babala. Ang sampal ay biglang-biglang sumagad si Darryl at halos mahulog sa lupa. Namula ang pisngi niya. Tama si Lola. Sino sa palagay mo ikaw? Tinuro ni Samantha si Darryl at sumigaw. Ikaw ay aso lamang ng pamilya Linden. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa ng gulo? Sinasabi mo na ikaw ang asawa ni Lilibod, tama. Pagkatapos hayaan mong tanungin kita nito, ano pa ang mayroon ka maliban sa isang kasal sertipiko? Hindi mo man lang hinawakan ang kamay ni Lilibod sa nagdaang 3 taon, hindi ba? Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Gaano ka manggahas na ituro ang mga daliri dito? Lumabas ka, hahaha. Ang mga tao sa paligid ay sinubukan ang kanilang makakaya na huwag tumawa. Naging kapanapanabik ang mga bagay. Dati, humihingi lang sana ng paumanhin si Darryl. Ang lahat ay tumingin sa kanya, ngunit ang nakita nila ay isang maliit na ngisi na bumubuo sa sulok ng bibig ni Darryl. Sinaman niya ng masidhing tingin si Samantha na may isang nakakakilabot na hitsura. Tumingin si Lily kay Darryl na hindi makapaniwala. Sa kanilang 3 taong pagsasama, hindi niya napansin na ang laging hinay na si Darryl ay isang araw ay magiging isang estranghero sa kanya. Umiti si Darryl at tumingin kay Samantha. Ikinasal ako sa iyong anak na babae sa loob ng 3 taon. Sa panahong ito, nagsumikap ako kahit na wala akong nakamit. Nagreklamo ba ako sa buong 3 taon? Kung gayon, kung hindi mo man lang naalala. Ang mga magagandang bagay na ginawa ko, kaya nga. Panipi. Mahigpit na kinuyam ni Darryl ang kanyang mga kamao at ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong karamihan. Marahil ito ay ang aking paggawa na si Lilibod at ang iyong sarili ay minura ng iba. Sa sampal mo na ito, pareho tayong dalawa ngayon. Palagi mo akong ginustong umalis, di ba? Sige nga, aalis na ako. Panipi. Malamig na bumaril si Darryl. Tumayo siya at umalis kaagad pagtapos na siya ng kataas. Oh! Nagulat ang karamihan. Walang naisip na ang natalo ay sasabihin ng ganyang bagay. Wala ring pumipigil sa kanya dahil nais ng lahat ng pamilya Linden na umalis siya. Gayunpaman, tumalon si William ng palapit lamang sa Darryl sa pinto at nagsimulang ituro sa kanya, sumisigaw, mag-iiwan ka lang ng ganyan. Hindi pa namin naayos ang aming mga marka. Maaari kang umayos, ngunit ikaw ay kailangang pumunta sa isang usungan. Ang pangungusap ay nagtapos sa isang pares ng mga itim na van na huminto sa isang hintuan sa pasukan ng villa. Bumukas ang mga pintuan ng sasakyan, at mahigit 20 malalakas na kalalakihan ang bumaba na may hawak na mga baseball bat at bakal na tubo sa kanilang mga kamay. Mr. Harry, sigaw ni William habang naglalakad. Mabilis at tumawag sa pinuno. Tumango ang lalaki, may hawak na isang machete sa kanyang kamay. Sinong nagbully sa'yo? Ang lokong ito, Mr. Harry. Pindutin mo siya at gawin siyang email. Sigaw ni William. Nagkaroon ng pakikipag-ugnay sa mata si Darryl sa taong iyon at bahagyang tumigil sa chuckling ng malakas. Harry. Harry Crocker. Ang bro, na tinawag ni William ay tunay na Diyos ni Samson na si Harry, na nakakita mismo sa nangyari sa Moonlit River Bar. Ang karamihan sa tao ay gumalaw sa kaguluhan at lahat ay nakatayo. Walang inaasahan na ang mga koneksyon ni William ay napakalayo na maaari pa niyang imbitahan si Harry doon. Oh. Si Harry ay kilalang walang awa at ang laban ay laban kay Darryl. Darryl, lumabas ka. Nawala na lahat ng dahilan ni Lily. Tumayo siya at sumigaw upang babalaan si Darryl. Oh. Kabanata 20. Si Harry Crocker para sa kabutihan. Bagaman hindi siya personal na pinapaloob ni Lily sa kanya, madalas na nabanggit ang kanyang pangalan sa pag-uusap ng mga kaibigan. Sinabing si Harry ay isang kilalang tao sa Donghai City, siya ay bata, matapang, at lalo na walang awa. Pinakamahalaga, si Samson ang lalaking nasa likuran niya. Si Samson ang may-ari ng Moonlit River Bar, ang pinakamarangyang bar sa Donghai City. Kita ni Lily ang mabangis na mukha ni Harry habang hawak ang machete. Kung nagawa niyang makarating sa Darryl, ang huli ay hindi bababa sa kalahating lumpo, kung hindi namatay. Bilisan mo at umalis ka. Lily ay nakakakuha ng labis na pagkabalisa. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at akmang lalapit at hihilahin si Darryl, ngunit pinigilan siya ng mga nasa paligid niya. Hindi man maintindihan ni Lily ang proseso ng kanyang pag-iisip.
Habang totoo na tumingin siya ng masama kay Darryl, gayunpaman ay hindi siya komportable nang makita niyang babugbugin si Darryl. Ang mga nasa paligid niya ay hindi nagbahagi ng parehong pananaw. Mas nasasabik silang makita si Darryl na binugbog hanggang sa isang pulp. Lalo na ito para kay Ashton, na agad na sinunggaban si Lily. Ano ang ginagawa mo sa natalo na ito, Lilybud? Hindi niya alam kung saan siya tumayo ngunit may mga bola upang pukawin si William. Karapat dapat siyang bugbugin. Itinaas ni Harry ang kanyang machete at sumugod sa Villa. Siguraduhin mo, William. And Harry spitted out the cigarette butt in his bibig as he said. Nausisa akong makita kung aling tanga ang nagpalaki ng mga bola upang banta ang aking kapatid. Ang taong iyon ay kasing ganda ng patay ngayon. Malakas na tumango si William at mayabang na lumakad papunta kay Darryl. Masarap ang kanyang pakiramdam sa kanyang puso dahil siya ay may isang mabuting reputasyon at maaaring hilingin kay Harry na lumapit. Sa totoo lang, nagkita lang niya si Harry ng nagkataon. Minsan, nasa daan si William nang makipag-away sa isa pang driver. Bilang isang resulta, pareho silang sumang-ayon na gawin ang away sa kung saan at tinawag ng driver si Harry. Sa oras na iyon, muntik nang mapatay ni Harry si William. Natakot sa kanya si William kaya't sinubukan niya ang makakaya upang makipagkaibigan kay Harry. Nalaman niya na gusto ni Harry ang sumugal at madalas mawala ng toneladang pera. Sa makatuwid pinahirim, ni William si Harry ng isang kabuuan ng pera bawat buwan. Kahit na ang term na ginamit ay magpahirim, hindi nagbayad si Harry. Walang balak si William na hingin sa kanya na magbayad din. Hindi nasaktan na bigyan ang lalaki ng kaunting buwan-buwan at ang kanyang tulong ay maaaring hanapin din kung kailangan ito ni William. Walang nang ahas na guluhin si William matapos niyang makilala si Harry. Ang reputasyon ni Harry ay umabot sa malayo at malawak sa buong Donghai City at walang sinuman sa mga nakababatang henerasyon ang naglakas loob na makipaglaban sa kanya para dito. 10 metro lamang ang layo ni Harry mula kay Darryl nang magpalitan ng tingin ang dalawa. Sa kasamaang palad, si Harry ay isang maliit na paningin na bata, at hindi pa makilala si Darryl sa kabila ng pagdilat ng kanyang mga mata. Puno pa rin ng pananulaki, itinaas niya ang kanyang imof at mabilis na sumugod sa tagiliran ni Darryl. Takbo! Takbo! Sigaw ni Lily, ngunit may mga tao sa paligid niya. Ipinikit ni Lily ang kanyang mga mata, naiisip na niya si Darryl na nahuhulog sa isang pool ng dugo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Harry ay titigil sa patay sa kanyang mga truck tulad ng malapit na niyang ilubog ang imof kay Darryl. Nakangiting tiningnan siya ni Darryl. Ang layo nila, halos kalahating metro lamang sa oras na iyon. Biglang naramdaman ni William ang pagkabalisa matapos makita ang pagyelo ni Harry sa kanyang mga truck. Mr. Harry, this is the idiot I was talking about. Umungal si William. Siya ito, kapatid na Harry. Gawin mo siyang email. He. Si William ay tumangis, namumula ang kanyang mga mata sa sobrang galit. Ikaw, ito ba ang lalaking gusto mong bugbugin? Sa wakas ay nag-react si Harry at tinanong si William. Oo, siya yun. Patuloy na umiling si William. Ang bawat isa sa pamilya Linden ay nagbibigay ng kanilang buong pansin, sabik na makita kung paano nagaganap ang drama. Si Lola Linden ay lumakad at sinabi, William, huwag mong labis. Huwag mo siyang saktan ng matindi. Panipi, huwag mo siyang saktan ng matindi. Ini siya ni William. Sinampal siya ni Darryl sa harap ng buong pamilya. Kung hindi siya naghiganti, paano siya magkakaroon ng dignidad na harapin ang pamilya sa hinaharap? Oh, okay. Don't worry, Granny, hahampasin ko lang siya at papaluhod, nakangising sabi ni William. Oh, noon nagawa ni Harry na mahuli ang isang malinaw na sulyap kay Darryl, at laking gulat niya ang kanyang pantalon. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis ni Harry. Ang kanyang ninong ay kailangang tawagan si Darryl bilang second young master tuwing magkakilala sila. Ang taong gusto mong bugbugin ko. Muling kinumpirma ni Harry at hindi makapaniwalang nagtanong. Oo, siya yun. Sigaw ni William. Ang paningin ng hindi pagkilos ni Harry ay nagpakulo ng dugo ni William, na nagtulak sa huli na subukan na suntukin kaagad si Darryl. Ihahatid na lamang niya ang suntok na yun nang sa isang nakakagulat na paglikaw, nakita niya si Harry na kakaibang umungal at hinawakan siya sa kanyang buhok. Sampal, nang walang babaalang hinampas ni Harry ng husto ang mukha ni William. Napakalakas ng sampal na nagsimulang tumulo ang dugo mula sa pisngi ni William. Natakpan ni William ang pisngi niya sa pagkataranta. Mr. Harry, ano ang nagawa kong mali? Bukod kay William, lahat ng iba pa ay pantay na natigilan. Ano ang nangyayari? Dapat ay makipagkasundo si Harry kay William, di ba? Ikaw maliit na bastard, sinusubukan mo ba kong patayin? Lumaki ang galit ni Harry.
Sinampal niya si William sa pangalawang pagkakataon, kinatok sa lupa, at sinimulang kikil dinang sa kanya. Mr. Harry, anong ginagawa mo? Si William ay nasa kalungkutan habang gumulong siya sa buong lupa sa sakit. Walang sinumang mula sa pamilya Linden ang naglakas loob na pigilan siya. Hindi na kinaya ni Lola Linden at kumaway sa maraming binata mula sa pamilya. Ang mga binata ay naglakad ng mahiyain at nagtatrabaho ng lakas ng loob na sumigaw. Alisin ang F**k. Galit na galit si Harry. Hawak niya ang isang kutsilyo sa kanyang kamay at itinuro sa mga kalalakihan, tatanggalin ko ang sinumang pumipigil sa akin ngayon. Panipi. Ang mga salitang iyon ay nagulat sa lahat. Walang mangangahas na labanan si Harry. Hit mo siya. Pananagutan ko kung may mali. Sumigaw si Harry sa kanyang mga goons sa likuran niya. Isang grupo ng mga tao ang pumaligid kay William at nagsimula sa idlam. Mr. Donald. Sa sandaling iyon, si Harry ay lumabas ng isang nakasisilaw ng ngiti at mapakumbabang lumakad kay Darryl. Huwag mag-alala, Mr. Darryl. Ang bastardo na ito ay nagkaroon ng mga bola upang labanan ka, tama ba? Patayin ko siya ngayon. Panipi. Ano? Nagblanko ang isipan ng lahat matapos marinig yon. Ano sa pangalan ng Diyos ang nangyayari? Bakit magiging galang si Harry kay Darryl? Ang paggalang na ipinakita niya ay tulad ng isang anak na nakikita ang kanyang ama. Paano posible na ang isang talunan na tulad niya ay napakahirap? Natigilan din si Lily. Ang kanyang unang pakiramdam ng pagkabalisa ay naging shock. Kompleto, biglang pagkabigla. Mr. Darryl, hindi ko talaga imo na ikaw iyon, kung hindi ay hindi ako maglakas loob na dumating kahit ako ay binugbog hanggang sa mamatay. Nang makita na walang sinabi si Darryl, ang pamumula ni Harry ay mapatlas sa takot. Nagpatuloy si Harry, Mr. Darryl, nagmamakaawa ako sa iyo. Mangyaring huwag magalit, nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi ko talaga imo na ikaw ito, no. Sige, sige. Kinawayan ni Darryl ang kamay niya ng walang pasensya. Nararamdaman niya ang pagkabalisa noong una, ngunit matapos marinig ang pamumula ni Harry, natagpuan niya itong nakakainis at tumalikod na. Tapos na, bumagsak ang puso ni Harry. Hindi nagalit sa kanya si Darryl, hindi ba? Beat him to his death. Galit na utos ni Harry. Nagpalitan ng tingin ang pamilya Linden sa bawat isa at walang nang-ahas na pigilan sila. Matapos matalo si William sa gilid ng pagkikita ng kanyang gumagawa, tumigil sila sa wakas. Namamaga ang ilong at mukha ni William. Siya ay umiyak. Kuya Harry, bakit sa lupa ka tumama? Ang mga braso ni Harry ay akimbo at sinipa niya si William nang naiirita muli. Bakit kita sinaktan? Hindi mo ba alam kung gaano kagaling si Mr. Darryl? Gaano siya kahusay? Siya ang live-in son-in-law ng aming pamilya Linden. Ako si William ay nagdamdam sa pag-isipan kung paano siya binugbog ng isang taong humingi siya ng tulong sa isang pulp. Sa tabi na iyon, ang katotohanan ay nasa paligid pa rin nasa hangin. Live-in manugang. Inisyon ni Harry. Banggitin pa lamang niya na si Darryl ay ang pangalawang batang Panginoon ng pamilya Darby nang maalala niya ang kanyang ninong na nabanggit dati na umalis na si Darryl sa pamilyang Darby. Sa makatuwid, wala siyang eksaktong kaalaman sa kasalukuyang katayuan ni Darryl. Inilibot ni Harry ang kanyang mga mata at sinabi kay William, sa anumang kaso, mas mabuti mong alalahanin ito, kung sakali mang maglakas loob ka upang kumilos tulad mo na lahat sa harap ni Mr. Darryl muli, papatayin kita. Tara na, iwinagayway ni Harry ang kanyang kamay at umalis ng hilera kasama ang kanyang pangkat ng mga tao. William, okay ka lang. Hanggang sa panahong iyon ang lahat ay naglakas loob na tumawid at palibutan si William. Nakaramdam ng kawawa si William. Ang buong insidente ay isang kahihiyan. Granny, Wayne's here. Ang boss ng Oriental Pearl. Isang boses ang nagpaalam, dahilan upang tumingin ang lahat sa pintuan. Limang mga kotseng Rolls Royce ang nakapark doon at lumabas ang isang nasa hustong gulang na lalaki mula sa harap na pwesto ng pasahero ng unang kotse. Naglakad siya sa tulong ng isang stick-stick at nakasuot ng isang suit-suit. Si Wayne pala. Famed old lady's Linden family's old lady is so famed that he even treated Mr. Wayne here. Oh, yeah. Ang isang pangkat ng mga panauhin ay nagchat sa kanilang sarili. Pagkatapos, lahat, si Wayne ai isang mahalagang figure sa Donghai City. Siya ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, at hindi pa dumadalo sa birthday party ng sinuman bago. Nakakagulat nga na anyayahan siya ng matandang babae sa araw na yun. Pangulong Woodle, si Lola Linden ay katulad ding nalito. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari at kung bakit narito si Wayne na hindi niya ito inimbitahan. Excuse me, Madam Linden, nandito ba si Mr. Darby? Nakangiting tanong ni Wayne. 10 o higit pang mga lalaking nakasuot ng itim ang sumunod sa likuran niya habang naglalakad sila patungo sa villa.
Mr. Darby, umiling ang matandang babae. Hindi ko kilala ang gayong tao. Mayroon bang imo sa kanya? Mukha namang blanco ang lahat. Sino si Mr. Darby? Oh, mayroong isang tao lamang na may apelyido Darby at iyon ay si Darryl. Ngunit tiyak na ang tal-unan ay hindi kailanman papasok sa kanilang isipan muna. Oh.